Exodus. Inapi ang mga Israelita sa Ehipto. Unang Kabanata. Ito ang mga anak na lalaki ni Jacob na sumama sa kanya sa Ehipto, kasama ang kanilang mga pamilya, sina Reuben, Simeon, Levi, Huda, Isakar, Zebulun, Benjamin, Dan, Naphtali, Gad, at Asher. Si Jose ay matagal nang nasa Ehipto. Ang bilang ng lahat ng lahi ni Jacob na sumama sa kanya sa Ehipto ay 70. Dumating ang panahon na namatay si Jose at ang lahat ng kanyang kapatid at lumipas na ang kanilang henerasyon. Pero mabilis na dumami ang lahi nila. Sa sobrang dami nila, nangalat sila sa buong lupain ng Ehipto. Ngayon, nagkaroon ng bagong hari ang Ehipto na walang alam tungkol kay Jose. Sinabi niya sa kanyang mga mamamayan, "Tingnan ninyo, masyado nang marami ang mga Israelita at nanganganib tayo, dahil baka magkaroon ng digmaan at kumampi sila sa mga kaaway natin at lumaban sa atin para makaalis sa ating bansa. Kaya maghanap tayo ng paraan para hindi na sila dumami pa." Kaya naglagay sila ng mahihigpit na tao na mamamahala sa mga Israelita para pahirapan sila at pagtrabahuhin ng mabigat. Ipinagawa sa mga Israelita ang mga lungsod ng Pitom at Rameses para magkaroon dito ng mga bodega ang Faraon. Pero habang patuloy silang pinahihirapan, lalo naman silang dumarami at nangangalat sa Ehipto. Kaya lalong natakot ang mga taga-Ehipto sa kanila, dahil dito lalo pa nilang pinagmalupitan ang mga Israelita. Wala silang awa sa mga ito. Pinahirapan nila ang mga Israelita sa paggawa ng mga tisa at pangsemento nito at pinagtrabaho ng matindi sa bukid. Pagkatapos, sinabi ng hari ng Ehipto sa mga Hebreyong kumadrona na sina Shifra at Pua, "Kung magpapaanak kayo ng mga babaeng Hebreyo, patayin ninyo kung lalaki ang anak. Pero kung babae, huwag nyo nang patayin." Pero dahil may takot sa Diyos ang mga kumadrona, hindi nila sinunod ang iniutos ng hari. Sa halip, hinahayaan nilang mabuhay ang mga sanggol na lalaki. Kaya ipinatawag ng hari ng Ehipto ang mga kumadrona at tinanong, "Bakit ninyo ito ginawa? Bakit hinahayaan ninyong mabuhay ang mga sanggol na lalaki?" Sumagot sila, "Ang mga babaeng Hebreyo ay hindi tulad ng mga babaeng Ehipsyo. Madali silang manganak at bago pa po kami dumating, nakapanganak na sila." Kaya pinagpala ng Diyos ang mga kumadrona at dumami pa ng dumami ang mga Israelita. At dahil sa iginagalang ng mga kumadrona ang Diyos, binigyan sila ng Diyos ng sarili nilang pamilya. Nang bandang huli, nag-utos ang Faraon sa lahat ng mamamayan niya, "Itapon ninyo sa ilog ng Nilo ang lahat ng bagong panganak na sanggol na lalaki ng mga Israelita, pero pabayaan ninyong mabuhay ang mga batang babae." Ang kapanganakan ni Moises. Ikalawang Kabanata. May isang tao mula sa lahi ni Levi na nakapag-asawa ng isang babae na galing din sa lahi ni Levi. Hindi nagtagal, nagbuntis ang babae at nanganak ng isang lalaki. Nang makita niyang malusog ang sanggol, itinago niya ito sa loob ng 3 buwan. Pero nang hindi na niya maitago ang sanggol, kumuha siya ng basket na gawa sa halaman ng papyrus at pinahiran ng alkitran. Pagkatapos, inilagay niya ang sanggol sa basket at pinalutang sa tubig sa tabi ng matataas na damo sa pampang ng ilog ng Nilo. Nakatayo naman sa dikalayuan ang kapatid na babae ng sanggol para tingnan kung ano ang mangyayari rito. Ngayon, lumusong ang anak na babae ng Faraon sa ilog ng Nilo para maligo. Habang naliligo ang prinsesa, ang mga utusang babae naman niya ay naglalakad-lakad sa pampang. Nakita ng prinsesa ang basket sa matataas na damo, kaya ipinakuha niya ito sa isa sa kaniyang mga utusan. Binuksan niya ang basket at nakita ang umiiyak na sanggol, kaya naawa siya rito. Sinabi niya, "Isa ito sa mga sanggol ng mga Hebreyo." Pagkatapos, lumapit ang kapatid na babae ng sanggol sa prinsesa at nagtanong, "Gusto niyo po bang ikuha ko kayo ng isang babaeng Hebreyo na magpapasuso at mag-aalaga sa sanggol para sa inyo?" Sumagot ang prinsesa, "Sige." Kaya umalis ang kapatid ng sanggol
at pinuntahan ang kanilang ina at dinala sa prinsesa. Sinabi ng prinsesa sa ina ng bata, "Dalhin mo ang sanggol na ito at pasusuhin para sa akin. Alagaan mo siya at babayaran kita." Kaya kinuha niya ang sanggol at inalagaan. Nang lumaki na ang sanggol, dinala siya ng kanyang ina sa prinsesa at itinuring siya ng prinsesa bilang tunay niyang anak. Pinangalanan ng prinsesa ang bata na Moises dahil sinabi niya, "Kinuha ko siya sa tubig." Tumakas si Moises papuntang Midian. Isang araw, nang binata na si Moises, pumunta siya sa mga kadugo niya at nakita niya kung paano sila pinapahirapan. Nakita niya ang isang Ehipsyo na hinahagupit ang isang Hebreyo na kadugo niya. Lumingaling nga si Moises sa paligid kung may nakatingin. At nang wala siyang nakita, pinatay niya ang Ehipsyo at ibinaon ang bangkay sa buhangin. Kinabukasan, bumalik siya at may nakita siyang dalawang Hebreyong nag-aaway. Tinanong niya ang may kasalanan, "Bakit mo hinahagupit ang kapwa mo Hebreyo?" Sumagot ang lalaki, "Sino ang naglagay sa iyo para maging pinuno at hukom namin? Papatayin mo rin ba ako, katulad ng ginawa mo sa Ehipsyo kahapon?" Natakot si Moises at sinabi sa kanyang sarili, "May nakakaalam pala ng ginawa ko." Nang malaman ng paraon ang ginawa ni Moises, tinangka niya itong patayin. Pero tumakas si Moises papuntang Midian para roon manirahan. Pagdating niya sa Midian, naupo siya sa gilid ng balon. Ngayon dumating naman ang 7 anak na babae ng pari ng Midian para umigib at painumin ang mga alagang hayop ng kanilang ama. May dumating doon na mga pastol at pinapaalis nila ang mga babae at ang kanilang mga hayop. Pero tinulungan ni Moises ang mga babaeng anak ng pari at pinainom pa niya ang mga alaga nilang hayop. Pag-uwi ng mga babae sa ama nilang si Ruel, tinanong niya sila, "Bakit parang napaaga ang pag-uwi niyo?" Sumagot sila, "May isang Ehipsyo po na tumulong sa amin laban sa mga pastol. Ipinag-igib niya kami ng tubig at pinainom ang aming mga hayop." Nagtanong ang kanilang ama, "Nasaan na siya? Bakit ninyo siya iniwan? Tawagin ninyo siya at anyayahang kumain." Tinanggap ni Moises ang paanyaya at pumayag siyang doon na tumira sa bahay ni Ruel. Nang magtagal, ipinakasal ni Ruel ang anak niyang si Zipporah kay Moises. Nagbuntis si Zipporah at nanganak ng isang lalaki at pinangalanan ito ni Moises na Gershom dahil sinabi niya, "Dayuhan ako sa lupain ito." Pagkalipas ng maraming taon, namatay ang hari ng Ehipto. Pero patuloy pa rin ang paghihirap ng mga Israelita sa kanilang pagkaalipin. Humingi sila ng tulong at umabot sa Diyos ang kanilang hinaing. Narinig ng Diyos ang kanilang hinaing at inalala niya ang kanyang kasunduan kina Abraham, Isaac at Jacob. Nakita ng Diyos ang kalagayan nila at naawa ang Diyos sa kanila. Ang pagtawag kay Moises. Ikatlong kabanata. Isang araw, binabantayan ni Moises ang mga hayop ng biyananyang si Jethro na pari ng Midian. Dinala ni Moises ang mga hayop malapit sa ilang at nakarating siya sa Horeb, ang bundok ng Diyos. Nagpakita sa kanya roon ang anghel ng Panginoon sa anyo ng naglalagablab na apoy sa isang mababang punong kahoy. Nakita ni Moises na naglalagablab ang punong kahoy pero hindi naman nasusunog. Sinabi niya, "Nakapagtataka, bakit kaya hindi iyon nasusunog? Malapitan nga at nang makita ko." Nang makita ng Panginoon na papalapit si Moises para tumingin, tinawag siya ng Diyos mula sa gitna ng mababang punong kahoy. "Moises, Moises." Sumagot si Moises, "Narito po ako." Sinabi ng Diyos, "Huwag ka nang lumapit pa. Tanggalin mo ang iyong sandalyas, dahil banal ang lugar na kinatatayuan mo. Ako ang Diyos ng iyong mga ninuno, ang Diyos nina Abraham, Isaac at Jacob." Nang marinig ito ni Moises, tinakpan niya ang kanyang mukha dahil natatakot siyang tumingin sa Diyos. Pagkatapos, sinabi ng Panginoon, "Nakita ko ang paghihirap ng aking mga mamamayan sa Ehipto. Narinig ko ang paghingi nila ng tulong dahil sa sobrang pagmamalupit ng mga namamahala sa kanila at naaawa ako sa kanila.
dahil sa kanilang mga paghihirap. Kaya bumaba ako para iligtas sila sa kamay ng mga Ehipsyo at para dalhin sila sa mayaman, malawak at masaganang lupain na tinitirhan ngayon ng mga Kananeo, Heteo, Amoreo, Perezeo, Hiveo at mga Jebuseo. Narinig ko ang paghingi ng tulong ng mga Israelita at nakita ko kung paano sila inalipin ng mga Ehipsyo. Kaya ipapadala kita sa Paraon para palayain ang mga mamamayan kong Israelita sa Ehipto. Pero sinabi ni Moises sa Diyos, sino po ba ako para pumunta sa Paraon at ilabas ang mga Israelita sa Ehipto? Sinabi ng Diyos, sasamahan kita. At ito ang tanda na ako ang nagpadala sa iyo. Kapag nailabas mo na ang mga Israelita sa Ehipto, sasambahin ninyo ako sa bundok na ito. Sinabi ni Moises sa Diyos, kung sakali pong pumunta ako ngayon sa mga Israelita at sabihin ko sa kanila na ang Diyos ng kanilang mga ninuno ang nagpadala sa akin para iligtas sila, at magtanong sila sa akin, ano ang pangalan niya? Ano po ang isasagot ko sa kanila? Sumagot ang Diyos kay Moises, ako nga ang Diyos na ganoon pa rin. Ito ang isagot mo sa kanila, ang Diyos na ganoon pa rin ang nagpadala sa akin. Sinabi pa ng Diyos kay Moises, sabihin mo ito sa mga Israelita, ang Panginoon, ang Diyos ng inyong mga ninuno na sina Abraham, Isaak at Jacob, ang nagpadala sa akin sa inyo. Kikilalanin ako sa pangalang Panginoon magpakailanman. At sinabi pa ng Panginoon kay Moises, lumakad ka at tipunin ang mga tagapamahala ng Israel at sabihin mo sa kanila, ang Panginoon, ang Diyos ng inyong mga ninuno na sina Abraham, Isaak at Jacob, ay nagpakita sa akin at nagsabi na binabantayan ko kayo at nakita ko ang ginagawa ng mga Ehipsyo sa inyo. Nangako ako na palalabasin ko kayo sa Ehipto kung saan naghihirap kayo at dadalhin sa maganda at masaganang lupain ang lupain ng mga Kananeo, Heteo, Amoreo, Perezeo, Hiveo at mga Jebuseo. Pakikinggan ka ng mga tagapamahala ng Israel. At pagkatapos pumunta kayo ng mga tagapamahala ng Israel sa hari ng Ehipto at sabihin sa kanya, nagpakita sa amin ang Panginoon, ang Diyos ng mga Hebreo. Kaya kung maaari payagan niyo kaming umalis ng 3 araw papunta sa disyerto para maghandog sa Panginoon naming Diyos. Pero alam kong hindi kayo papayagan ng hari ng Ehipto maliban na lang kung mapipilitan siya. Kaya parurusahan ko ang mga Ehipsyo sa pamamagitan ng mga himalang gagawin ko sa kanila. At pagkatapos noon, papayagan na niya kayong umalis. Magiging mabuti sa inyo ang mga Ehipsyo at pababaunan pa nila kayo sa pag-alis ninyo. Ang mga Israelitang babae ay manghihingi ng mga alahas na pilak at ginto at mga damit sa mga kapitbahay nila na Ehipsyo at sa mga babaeng bisita nito. At ipapasuot ninyo ang mga bagay na ito sa inyong mga anak. Sa pamamagitan nito, masasamsam ninyo ang mga ari-arian ng mga Ehipsyo. Ang mga himalang nagpapakita ng kapangyarihan ng Diyos. Ika-4 na kabanata. Nagtanong si Moises, paano po kung hindi maniwala sa akin ang mga Israelita o makinig sa sasabihin ko? Baka sabihin nila na hindi kayo nagpakita sa akin. Sinabi sa kanya ng Panginoon, ano iyang hawak mo? Sumagot si Moises, baston po. Sinabi ng Panginoon, ihagis mo sa lupa. Kaya inihagis ni Moises ang baston at naging ahas ito. Natakot si Moises, kaya napatakbo siya. Sinabi sa kanya ng Panginoon, hulihin mo ito sa buntot. Kaya hinuli ito ni Moises at muling naging baston. Sinabi ng Panginoon, gawin mo ang himalang ito para maniwala sila na ako ang Panginoon, ang Diyos ng mga ninuno nilang sina Abraham, Isaak at Jacob ay nagpakita sa iyo. Sinabi pa ng Panginoon, ilagay mo ang kamay mo sa loob ng damit mo. Sinunod ito ni Moises at nang ilabas niya ang kanyang kamay, namuti ito dahil tinubuan ng isang malubhang sakit sa balat. Sinabi ng Panginoon, muli mong ilagay ang kamay mo sa loob ng iyong damit. Sinunod ito ni Moises, at nang ilabas niya ito, maayos na muli ito, katulad ng ibang bahagi ng kanyang katawan.
Pagkatapos sinabi ng Panginoon, kung hindi sila maniwala sa unang himala, sa ikalaway maniniwala na sila. Pero kung hindi pa rin sila maniwala sa iyo pagkatapos ng dalawang himala, kumuha ka ng tubig sa ilog ng Nilo at ibuhos mo ito sa tuyong lupa at magiging dugo ito. Sinabi ni Moises, Panginoon, hindi po ako magaling magsalita. Mula pa man noon, hirap na ako sa pagsasalita. Kahit na ngayong nakikipag-usap kayo sa akin, pautal-utal ako kapag nagsasalita. Sinabi sa kanya ng Panginoon, sino ba ang gumawa ng bibig ng tao? Sino ba ang may kakayahang gawing bingi o pipi? Sino ba ang nagdidesisyon na makakita o mabulag siya? Hindi ba ako ang Panginoon? Kaya lumakad ka, dahil tutulungan kita sa pagsasalita at ituturo ko sa iyo ang mga sasabihin mo. Pero sinabi ni Moises, O Panginoon, kung maaari po magpadala na lang kayo ng iba. Nagalit ng matindi ang Panginoon kay Moises, kaya sinabi niya, O sige, si Aaron na lang na kapatid mo, na isang levita ang siyang magsasalita para sa iyo. Alam kong mahusay siyang magsalita. Papunta na siya rito para makipagkita sa iyo. Matutuwa siyang makita ka. Kausapin mo siya at turuan kung ano ang kanyang sasabihin. Tutulungan ko kayong dalawa sa pagsasalita at tuturuan ko rin kayo kung ano ang gagawin ninyo. Si Aaron ang magsasalita sa mga tao para sa iyo. Turuan mo siya ng mga sasabihin niya na parang ikaw ang Diyos. Dalhin mo ang baston mo para sa pamamagitan nito ay makagawa ka ng mga himala. Bumalik si Moises sa Ehipto. Bumalik si Moises sa biyanan niyang si Jethro at sinabi sa kanya, Payagan po ninyo akong bumalik sa mga kababayan ko sa Ehipto para tingnan kung buhay pa sila. Sinabi ni Jethro, Sige, maging maayos sana ang paglalakbay mo. Bago umalis si Moises sa Midian, sinabi sa kanya ng Panginoon, Bumalik ka na sa Ehipto. Patay na ang mga gustong pumatay sa iyo. Kaya kinuha ni Moises ang asawa niya at mga anak na lalaki at pinasakay sa asno at bumalik sa Ehipto. Dinala rin niya ang baston na ipinapadala sa kanya ng Panginoon. Sinabi ng Panginoon kay Moises, Pagdating mo sa Ehipto, gawin mo sa harapan ng Faraon ang lahat ng himalang ipinapagawa ko sa iyo. Binigyan kita ng kapangyarihang gawin iyan, pero patitigasin ko ang puso ng hari para hindi niya payagang umalis ang mga Israelita. Pagkatapos sabihin mo sa kanya, sinabi ng Panginoon na itinuturing ko ang Israel na panganay kong anak na lalaki. Kaya iniuutos ko sa iyo na payagan mo silang umalis para makasamba sa akin, pero hindi ka pumayag. Kaya papatayin ko ang panganay mong anak na lalaki. Nang naglalakbay na sina Moises at ang kanyang pamilya, nagpahinga sila sa isang bahay pahingahan. Pinuntahan ng Panginoon si Moises at pinagtangka ang patayin. Pero kumuha si Zipporah ng matalim na bato at tinuli ang kanyang anak. At ang nakuha niyang balat ay idinikit niya sa paa ni Moises. At sinabi ni Zipporah, Ikaw ang duguang asawa ko. Ang ibig sabihin ni Zipporah ay may kaugnayan sa pagtutuli. Kaya hindi pinatay ng Panginoon si Moises. Samantala, sinabi ng Panginoon kay Aaron, Lumakad ka at salubungin si Moises sa disyerto. Kaya sinalubong niya si Moises sa bundok ng Diyos at hinagkan bilang pagbati. Sinabi ni Moises kay Aaron ang lahat ng iniutos ng Panginoon na sabihin niya at ang lahat ng himalang iniutos ng Panginoon na gawin niya. Kaya lumakad ang dalawa at tinipon ang lahat ng tagapamahala ng Israel. Sinabi sa kanila ni Aaron ang lahat ng sinabi ng Panginoon kay Moises. At ginawa ni Moises ang mga himala sa harap ng mga tao. At naniwala sila. Nang malaman nilang nagmamalasakit ang Panginoon sa kanila at nakikita niya ang mga paghihirap nila, lumuhod sila at sumamba sa Panginoon. Nakipag-usap sina Moises at Aaron sa hari ng Ehipto. Ikalimang kabanata. Pagkatapos, pumunta sina Moises at Aaron sa Faraon at sinabi, Ito ang sinasabi ng Panginoon, ang Diyos ng Israel. Payagan mong umalis ang mga mamamayan ko,
para makapagdaos sila ng pista sa ilang para sa akin. Sinabi ng Faraon, sino ba ang Panginoon para makinig ako sa kanya at payagang umalis ang mga Israelita? Hindi ko kilala ang Panginoon at hindi ko paaalisin ang mga Israelita. Sumagot sina Moises at Aaron, nagpakita sa amin ang Diyos ng mga Israelita. Kaya kung maaari, payagan mo kaming umalis ng 3 araw papunta sa ilang para makapaghandog kami sa Panginoon naming Diyos. Dahil kung hindi, papatayin niya kami sa pamamagitan ng sakit o digmaan. Pero sinabi ng hari ng Ehipto, bakit ninyo patitigilin sa pagtatrabaho ang mga tao? Bumalik na kayo sa trabaho. Tingnan ninyo kung gaano kadami ang mga taong patitigilin ninyo sa pagtatrabaho. Nang araw na iyon, nag-utos ang Faraon sa mga Ehipsyong namamahala sa mga Israelita sa trabaho at sa mga kapatas na Israelita. Sinabi niya, hindi na kayo magbibigay sa mga trabahador ng mga dayaming gagamitin sa paggawa ng tisa, kundi sila na mismo ang maghahanap nito. Pero kailangan ganoon pa rin kadaming tisa ang gagawin nila. Mga tamad sila. Iyan ang dahilan na nakikiusap silang paalisin ko sila para makapaghandog sa kanilang Diyos. Pagtrabahuhin pa ninyo sila ng matindi para lalo silang maging abala at mawalan ng panahong makinig sa mga kasinungalingan. Kaya pinuntahan nila ang mga Israelita at sinabi, nagutos ang Faraon na hindi na namin kayo bibigyan ng dayami. Kayo na ang maghahanap nito kahit saan. Pero ganoon pa rin kadaming tisa ang gagawin ninyo. Kaya kumalat ang mga Israelita sa buong Ehipto sa pangunguha ng dayami. Pinagmamadali sila ng mga namamahala sa kanila at sinasabi, dapat ganoon pa rin kadaming tisa ang gagawin ninyo bawat araw. Kagaya ng ginagawa ninyo, doong binibigyan pa kayo ng dayami. Pagkatapos, hinagupit nila ang mga kapatas na Israelita at tinanong, bakit hindi ninyo nagawa kahapon at ngayon ang dating bilang ng mga tisang ipinapagawa sa inyo, kagaya ng ginagawa ninyo noon? Kaya pumunta ang mga kapatas sa Faraon at nagreklamo, bakit ganito ang trato nyo sa amin na inyong mga lingkod? Hindi kami binibigyan ng dayami, pero pinipilit kaming gumawa ng ganoon pa rin kadaming tisa. Binubugbog pa kami, gayong ang mga tauhan ninyo ang mali. Sinabi ng Faraon, napakatatamad ninyo. Iyan ang dahilan kung bakit nakikiusap kayong paalisin ko kayo para makapaghandog kayo sa Panginoon. Bumalik na kayo sa mga trabaho nyo. Hindi kayo bibigyan ng dayami, pero ganoon pa rin kadaming tisa ang gagawin ninyo. Dahil sa ipinilit ng Faraon na gawin nila ang dami ng tisang ipinapagawa sa kanila araw-araw, napag-isip-isip ng mga kapatas na Israelita na mahihirapan sila. Pagkagaling nila sa Faraon, nakita nila sina Moises at Aaron na naghihintay sa kanila. Sinabi nila kina Moises at Aaron, parusahan sana kayo ng Panginoon. Dahil sa inyo nagalit sa amin ang Faraon at ang mga tauhan niya, magiging dahilan nila ang ginawa ninyo para patayin kami. Ang pangako ng Diyos na ililigtas ang mga Israelita. Bumalik si Moises sa Panginoon at nanalangin, o Panginoon, bakit niyo po pinahihirapan ang inyong mga mamamayan? Bakit pa ninyo ako isinugo sa kanila? Mula nang sinabi ko sa Faraon ang mensahe ninyo, lalo pa niyang pinagmalupitan ang inyong mga mamamayan at hindi niyo man lang sila iniligtas. Ika-anim na kabanata. Sinabi ng Panginoon kay Moises, makikita mo ngayon kung ano ang gagawin ko sa Faraon. Dahil sa kapangyarihan ko, papayagan niyang umalis kayo sa bayan niya. Itataboy pa nga niya kayo. Sinabi pa ng Diyos kay Moises, ako ang Panginoon. Nagpakita ako kina Abraham, Isaak at Jacob bilang makapangyarihang Diyos. Pero hindi ko ipinakilala sa kanila ang pangalan kong Panginoon. Gumawa ako ng kasunduan sa kanila na ibibigay ko sa kanila ang lupain ng Kanaan kung saan sila nanirahan bilang mga dayuhan. Narinig ko ang hinaing ng mga Israelita na inaalipin ng mga Ehipsyo at inalala ko ang kasunduan ko sa kanila. Kaya sabihin mo sa mga Israelita, ako ang Panginoon. Palalayain ko kayo sa pagkaalipin sa Ehipto. Sa pamamagitan ng aking kapangyarihan, matinding parusa ang ibibigay ko sa mga Ehipsyo at ililigtas ko kayo
sa pagkaalipin. Ituturing ko kayong mga mamamayan at ako'y magiging Diyos ninyo. At malalaman ninyo na ako ang Panginoon na inyong Diyos na nagligtas sa inyo sa pagkaalipin sa Ehipto. Dadalhin ko kayo sa lupaing ipinangako kong ibibigay kina Abraham, Isaak at Jacob. Ibibigay ko ito sa inyo bilang pag-aari ninyo. Ako ang Panginoon. Sinabi ito ni Moises sa mga Israelita, pero hindi sila naniwala sa kanya dahil nawalan na sila ng pag-asa sa sobrang pagpapahirap sa kanila bilang mga alipin. Sinabi ng Panginoon kay Moises, lumakad ka at sabihin sa Faraon na hari ng Ehipto, napayagan na niyang umalis ang mga Israelita sa bayan niya. Pero sinabi ni Moises sa Panginoon, kung ang mga Israelita nga po'y hindi nakikinig sa akin, ang Faraon pa kaya? Lalo na't hindi ako magaling magsalita. Sinabi ng Panginoon kina Moises at Aaron, sabihin ninyo sa mga Israelita at sa Faraon na hari ng Ehipto, na inutusan ko kayong pangunahan ang mga Israelita para lumabas ng Ehipto. Ang mga ninuno nina Moises at Aaron. Ito ang mga ninuno ng mga sambahayan na nagmula sa lahi ng Israel. Ang mga anak na lalaki ni Ruben, na panganay na anak ni Israel ay sina Hanok, Palu, Hezron at Carmi. Sila at ang mga pamilya nila ay ang mga angkan na nagmula kay Ruben. Ang mga anak na lalaki ni Simeon ay sina Jemuel, Jamin, Ohad, Jakin, Zohar at Shaul. Si Shaul ang anak ni Simeon sa isang Kananeya. Sila at ang mga pamilya nila ay ang mga angkan na nagmula kay Simeon. Ang mga anak na lalaki ni Levi ayon sa kasaysayan ng lahi niya ay sina Gershon, Kohat at Merari. Nabuhay si Levi ng 137 taon. Ang mga anak na lalaki ni Gershon ay sina Libni at Shimei. Ang mga anak na lalaki ni Kohat ay sina Amram, Izar, Hebron at Uzziel. Nabuhay si Kohat ng 133 taon. Ang mga anak na lalaki ni Merari ay sina Mali at Mushi. Ang mga angkan nila ay nagmula kay Levi ayon sa kasaysayan ng lahi niya. Napangasawa ni Amram si Jochebed na kapatid ng kanyang ama. Ang kanilang mga anak na lalaki ay sina Aaron at Moises. Nabuhay si Amram ng 137 taon. Ang mga anak na lalaki ni Izar ay sina Kora, Nepheg at Zikri. Ang mga anak na lalaki ni Uzziel ay sina Mishael, Elzaphan at Sitri. Napangasawa ni Aaron si Elisheba na anak ni Aminadab at kapatid ni Nashon. Ang mga anak nilang lalaki ay sina Nadab, Abihu, Eleazar at Itamar. Ang mga anak na lalaki ni Kora ay sina Asir, Elkana at Abiasaf. Sila at ang mga pamilya nila ay ang mga angkang nagmula kay Kora. Si Eleazar na anak ni Aaron ay nakapag-asawa ng isa sa mga anak ni Putiel. Ang kanilang anak na lalaki ay si Finehas. Sila ang mga ninuno ng pamilyang nagmula kay Levi. Ang Aaron at Moises na nabanggit sa listahang ito ay ang Aaron at Moises na inutusan ng Panginoon na manguna sa pagpapalaya ng bawat lahi ng Israel sa Ehipto. Sila ang nakipag-usap sa Faraon na hari ng Ehipto na palayain ang mga Israelita sa Ehipto. Inutusan ng Panginoon si Aaron na magsalita para kay Moises. Nang nakikipag-usap ang Panginoon kay Moises sa Ehipto, sinabi niya kay Moises, ako ang Panginoon. Sabihin ninyo sa Faraon na hari ng Ehipto ang lahat ng sinabi ko sa iyo. Pero sinabi ni Moises sa Panginoon, hindi po ako magaling magsalita, kaya hindi makikinig ang Faraon sa akin. Ikapitong Kabanata. Sinabi ng Panginoon kay Moises, makinig ka, gagawin kitang parang Diyos sa Faraon. Magkikipag-usap ka sa kanya sa pamamagitan ng kapatid mong si Aaron. Sabihin mo kay Aaron ang lahat ng sinabi ko sa iyo, at ipasabi mo ito sa kanya sa Faraon. Sasabihin niya sa Faraon na palayain ang mga Israelita sa kanyang bayan. Pero patitigasin ko ang puso ng Faraon, at kahit na gumawa pa ako ng maraming himala at mga kamanghamanghang bagay sa Ehipto, hindi siya makikinig sa iyo. Pagkatapos parurusahan ko ng matindi ang Ehipto,
at palalayain ko ang bawat lahi ng Israel na mga mamamayan ko. Kapag naparusahan ko na ang mga Ehipsyo at napalabas na ang mga Israelita sa kanilang bansa, malalaman nilang ako ang Panginoon. Sinunod nila Moises at Aaron ang iniutos ng Panginoon sa kanila. Si Moises ay 80 taong gulang at si Aaron ay 83 naman nang makipag-usap sila sa Faraon. Sinabi ng Panginoon kina Moises at Aaron, "Kapag sinabi ng Faraon na gumawa kayo ng himala, sabihin mo Moises kay Aaron, ihagis mo ang baston sa harap ng Faraon at magiging ahas ito." Kaya pumunta sina Moises at Aaron sa Faraon at ginawa ang sinabi ng Panginoon. Inihagis ni Aaron ang baston niya sa harap ng Faraon at ng kanyang mga opisyal at naging ahas ito. Ipinatawag naman ng Faraon ang kanyang matatalinong tao at mga salamangkero. Sa pamamagitan ng kanilang salamangka, nagawa rin nila ang ganoong himala. Inihagis ng bawat isa sa kanila ang mga baston nila at naging ahas din ang mga ito. Pero nilunok ng ahas ni Aaron ang mga ahas nila. Pero nagmatigas pa rin ang puso ng Faraon at hindi siya nakinig kina Moises at Aaron, gaya na rin ng sinabi ng Panginoon. Naging dugo ang tubig sa ilog Nilo. Sinabi ng Panginoon kay Moises, matigas pa rin ang puso ng Faraon. Hindi niya pinaalis ang mga mamamayan ng Israel. Kaya puntahan mo bukas ng umaga ang Faraon habang papunta siya sa ilog Nilo. Dalhin mo ang baston na naging ahas at makipagkita ka sa kanya sa pampang ng ilog. Sabihin mo sa kanya, inutusan po ako ng Panginoon, ang Diyos ng mga Hebreyo, na sabihin sa inyo, paalisin mo ang mamamayan ko para makasamba sila sa akin sa ilang. Pero hanggang ngayon hindi mo ito sinusunod. Ako ang Panginoon ay nagsasabing sa pamamagitan ng gagawin ko, malalaman mo na ako ang Panginoon. Sa pamamagitan ng bastong ito, hahampasin ko ang tubig ng Nilo at magiging dugo ang tubig. Mamamatay ang mga isda at babaho ang ilog at hindi na makakainom dito ang mga Ehipsyo. Sinabi pa ng Panginoon kay Moises, sabihin mo kay Aaron na iunat niya ang kanyang baston sa lahat ng tubig ng Ehipto, sa mga ilog, sapa, kanal at sa lahat ng pinag-iipunan ng tubig, at magiging dugo ang lahat ng ito. Ganito ang mangyayari sa buong lupain ng Ehipto. Kahit na ang mga tubig sa mga sisidlang kahoy o bato ay magiging dugo. Sinunod nila Moises at Aaron ang iniutos ng Panginoon. Habang nakatingin ang Faraon at ang kanyang mga opisyal, itinaas ni Aaron ang kanyang baston at hinampas ang ilog ng Nilo at naging dugo ang tubig. Namatay ang mga isda at bumaho ang ilog, kaya hindi nakainom ang mga Ehipsyo. Naging dugo ang lahat ng tubig sa Ehipto. Nagawa rin ito ng mga Ehipsyong salamangkero sa pamamagitan ng kanilang salamangka. Kaya nagmatigas pa rin ang puso ng Faraon. Hindi pa rin siya nakinig kila Moises at Aaron, gaya ng sinabi ng Panginoon. Bumalik ang Faraon sa palasyo niya at hindi pinansin ang nangyari. Naghukay ang mga Ehipsyo sa palibot ng ilog para makakuha ng tubig na inumin dahil hindi nila mainom ang tubig sa ilog. Ang salot ng mga palaka. Pagkaraan ng 7 araw, mula nang hampasin ng Panginoon ang ilog ng Nilo sa pamamagitan ni Aaron. Ikawalong kabanata. Sinabi ng Panginoon kay Moises, puntahan mo ang Faraon at sabihin mo sa kanya, ito ang sinasabi ng Panginoon, paalisin mo ang mga mamamayan ko para makasamba sila sa akin. Kung hindi mo sila paaalisin, pupunuin ko ng mga palaka ang iyong bansa. Mapupuno ng palaka ang ilog ng Nilo at papasok ito sa palasyo mo, sa kwarto at kahit sa higaan mo. Papasok din ang mga ito sa bahay ng mga opisyal at mga mamamayan mo, at pati sa mga pugon at sa pinagmamasahan ng harina. Tatalunan ka ng mga palaka, pati na ang mga mamamayan at ang lahat ng opisyal mo. Sinabi pa ng Panginoon kay Moises, sabihin mo kay Aaron na iunat niya ang kanyang baston sa mga ilog, sapa at mga kanal, at mapupuno ng palaka ang buong Ehipto.
Kaya iniulat ni Aaron ang kanyang baston sa mga tubig ng Ehipto. At lumabas ang mga palaka at napuno ang buong Ehipto. Pero ginawa rin ito ng mga salamangkero sa pamamagitan ng kanilang salamangka. Napalabas din nila ang mga palaka sa tubig ng Ehipto. Ipinatawag ng Faraon sina Moises at Aaron at sinabi sa kanila, "Manalangin kayo sa Panginoon na tanggalin niya ang mga palakang ito sa aking bansa at paaalisin ko ang mga kababayan niyo para makapaghandog sila sa Panginoon." Sinabi ni Moises sa Faraon, "Sabihin mo sa akin kung kailan ako mananalangin para sa inyo, sa mga opisyal at sa mga mamamayan mo, para mawala ang mga palakang ito sa inyo at sa mga bahay ninyo. At ang matitira na lang na palaka ay ang mga nasa ilog ng Nilo." Sumagot ang Faraon, "Ipanalangin mo ako bukas." Sinabi ni Moises, "Matutupad ito ayon sa sinabi nyo, para malaman nyo na walang ibang katulad ng Panginoon naming Diyos. Mawawala ang lahat ng palaka sa inyo, maliban sa nasa ilog ng Nilo." Pag-alis nila Moises at Aaron sa harap ng Faraon, nanalangin si Moises sa Panginoon na alisin na ang mga palaka na ipinadala niya sa Ehipto. At ginawa ng Panginoon ang ipinakiusap ni Moises. Namatay ang mga palaka sa mga bahay, mga hardin at sa mga bukid. Tinipon ito ng mga Ehipsyo at ibinunton dahil dito'y bumaho ang buong Ehipto. Pero nang makita ng Faraon na wala na ang mga palaka, nagmatigas na naman siya at ayaw niyang makinig kina Moises at Aaron gaya ng sinabi ng Panginoon. Ang salot ng mga lamok. Sinabi ng Panginoon kay Moises, "Sabihin mo kay Aaron na ihampas niya ang kanyang baston sa lupa at magiging lamok ang mga alikabok sa buong lupain ng Ehipto." Sinunod nila ito, kaya nang hampasin ni Aaron ang kanyang baston ng lupa, naging lamok ang mga alikabok sa buong lupain ng Ehipto. At dumapo ang mga ito sa mga tao at mga hayop. Tinangkarin ng mga salamangkero na gayahin ito sa pamamagitan ng kanilang salamangka. Pero nabigo sila. Patuloy na nagsidapo ang mga lamok sa mga tao at mga hayop. Sinabi ng mga salamangkero sa Faraon, "Ang Diyos ang may gawa nito." Pero matigas pa rin ang puso ng Faraon at hindi siya nakinig kina Moises at Aaron, gaya ng sinabi ng Panginoon. Ang salot ng mga langaw. Sinabi ng Panginoon kay Moises, "Bumangon ka ng maaga bukas at abangan mo ang Faraon habang papunta siya sa ilog. Sabihin mo sa kanya na ito ang sinasabi ko. Paalisin mo ang mga mamamayan ko para makasamba sila sa akin. Kung hindi mo sila paaalisin, padadalhan kita ng maraming langaw, pati na ang mga opisyal at mga mamamayan mo. Mapupuno ng mga langaw ang mga bahay ninyo at matatabunan ng mga ito ang lupa. Pero hindi ito mararanasan sa lupain ng Goshen kung saan naninirahan ang mga mamamayan ko. Hindi dadapo ang mga langaw sa lugar na iyon para malaman nila na akong Panginoon ay nasa lupain iyon. Hindi magiging pareho ang trato ko sa mga mamamayan ko at sa iyong mga mamamayan. Ang himalang ito ay mangyayari bukas." Nagpadala nga ang Panginoon ng maraming langaw sa palasyo ng Faraon at sa mga bahay ng kanyang mga opisyal at naminsala ang mga ito sa buong lupain ng Ehipto. Kaya ipinatawag ng Faraon sina Moises at Aaron at sinabi, "Sige, maghandog na kayo sa Diyos ninyo, pero rito lang sa Ehipto." Sumagot si Moises, "Hindi pwedeng dito kami maghandog sa Ehipto, dahil ang mga handog namin sa Panginoon naming Diyos ay kasuklam-suklam sa mga Ehipsyo. At kung maghahandog kami ng mga handog na kasuklam-suklam sa kanila, siguradong babatuhin nila kami. Kailangang umalis kami ng 3 araw papunta sa ilang para maghandog sa Panginoon naming Diyos, gaya ng iniutos niya sa amin." Sinabi ng Faraon, "Papayagan ko kayong maghandog sa Panginoon na inyong Diyos sa ilang, pero huwag kayong lalayo. Ngayon, ipanalangin ninyo ako." Sumagot si Moises, "Pag alis ko rito, mananalangin ako sa Panginoon, at bukas mawawala ang mga langaw sa inyo, at sa mga opisyal at mamamayan mo. Pero siguraduhin mo na hindi mo na kami lolokohin muli, at pipigilang umalis para maghandog sa Panginoon." Umalis sila Moises at nanalangin sa Panginoon. At ginawa ng Panginoon ang pakiusap ni Moises.
umalis ang mga langaw sa lahat ng Ehipsyo. Walang natira kahit isa. Pero nagmatigas pa rin ang Paraon at hindi niya pinaalis ang mga Israelita. Ang Salot sa Mga Hayop. Ikasyam na Kabanata. Sinabi ng Panginoon kay Moises, "Puntahan mo ang Paraon at sabihin sa kanya, ito ang sinasabi ng Panginoon, ang Diyos ng mga Hebreyo. Paalisin mo ang mga mamamayan ko para makasamba sila sa akin. Kung hindi mo sila paalisin, padadalhan ko ng nakamamatay na sakit ang mga hayop mo na nasa bukid. Kabayo, asno, kamelyo, baka, tupa at kambing. Hindi magiging pareho ang trato ko sa mga hayop ng mga Israelita at sa mga hayop ng mga Ehipsyo. At walang mamamatay sa mga hayop ng mga Israelita." Ipinaalam ng Panginoon na gagawin niya ito kinabukasan at nangyari nga. Namatay ang lahat ng hayop ng mga Ehipsyo. Pero walang namatay ni isa man lang sa mga hayop ng mga Israelita. Nagpadala ang Paraon ng mga tao at nalaman niya na walang namatay kahit isa sa mga hayop ng mga Israelita. Pero matigas pa rin ang puso niya at hindi pinaalis ang mga Israelita. Ang Salot ng Mga Bukol. Sinabi ng Panginoon kina Moises at Aaron, "Kumuha kayo ng ilang dapot ng abo sa pugon at isasaboy ito ni Moises sa hangin sa harap ng Paraon. Kakalat ang mga abo sa buong Ehipto. At dahil dito, tutubuan ng mga bukol ang katawan ng mga tao at mga hayop." Kaya kumuha ng abo sa pugon sila Moises at Aaron at tumayo sa harap ng Paraon. Isinaboy ito ni Moises sa hangin at tinubuan ng mga bukol ang mga tao at mga hayop. Kahit na ang mga salamangkero ay hindi makaharap kay Moises dahil tinubuan din sila ng mga bukol katulad ng lahat ng Ehipsyo. Pero pinatigas ng Panginoon ang puso ng Paraon at hindi siya nakinig kina Moises at Aaron, gaya ng sinabi ng Panginoon kay Moises. Ang Pag-ulan ng Yelo. Pagkatapos, sinabi ng Panginoon kay Moises, "Bumangon ka ng maaga bukas at puntahan mo ang Paraon at sabihin sa kanya, ito ang sinasabi ng Panginoon, ang Diyos ng mga Hebreyo. Paalisin mo ang mga mamamayan ko para makasamba sila sa akin. Dahil kung hindi, magpapadala ako ng matinding salot na magpaparusa sa iyo, sa mga opisyal at mga mamamayan mo para malaman mo na wala akong katulad sa buong mundo. Kahit noon pa, kaya na kitang patayin pati na ang mga mamamayan mo sa pamamagitan ng karamdaman at wala na sana kayo ngayon. Pero pinayagan kitang mabuhay dahil dito para makita mo ang kapangyarihan ko at para makilala ang pangalan ko sa buong mundo. Pero nagyayabang ka pa rin sa mamamayan ko at hindi mo pa rin sila pinapayagang umalis. Kaya bukas sa ganito ring oras, magpapaulan ako ng mga yelong parang bato. At ang lakas ng pagbagsak nito'y hindi pa nararanasan ng Ehipto mula nang maging bansa ito. Kaya iutos mo ngayon na isilong ang lahat ng hayop mo at ang lahat ng alipin mo na nasa bukid. Dahil ang sinumang nasa labas, tao man o hayop, ay mamamatay kapag tinamaan ng mga yelong parang bato." Natakot ang ibang mga opisyal ng Paraon sa sinabi ng Panginoon. Kaya nagmadali silang isilong ang mga alipin at mga hayop nila. Pero may ilan na binaliwala ang babala ng Panginoon. Pinabayaan lang nila ang mga hayop at alipin nila sa labas. Sinabi ng Panginoon kay Moises, "Itaas mo ang baston mo sa langit para umulan ng mga yelong parang bato sa buong Ehipto, sa mga tao, mga hayop at sa lahat ng pananim." Kaya itinaas niya ang kanyang baston at nagpadala ang Panginoon ng kulog, mga yelo na parang bato at kidlat. Ang mga yelong pinaulan ng Panginoon sa lupain ng Ehipto ang pinakamatindi mula nang maging bansa ang Ehipto. Habang umuulan, patuloy naman ang pagkidlat. Namatay lahat ang hayop at mga tao na naiwan sa labas, at pati na ang mga halaman at punong kahoy. Tanging sa Goshen lang hindi umulan ng yelo, kung saan nakatira ang mga Israelita. Ipinatawag ng Paraon sila Moises at Aaron. Sinabi niya sa kanila, "Sa pagkakataong ito, inaamin ko na nagkasala ako. Tama ang Panginoon, at ako at ang mga mamamayan ko ang mali.
Pakiusapan ninyo ang Panginoon na itigil na niya ang matinding kulog na ito at ang pag-ulan ng yelo. Paaalisin ko na kayo. Hindi na kayo dapat pang manatili rito. Sumagot si Moises, kapag nakalabas na ako ng lungsod, itataas ko ang aking kamay sa Panginoon para manalangin at titigil ang kulog at hindi na uulan ng yelo para malaman mo na pag-aari ng Panginoon ang mundo. Pero alam kong ikaw at ang mga opisyal mo ay hindi pa rin natatakot sa Panginoong Diyos. Nasira ang mga pananim na flax at sebada dahil aanihin na noon ang sebada at namumulaklak na ang flax. Pero hindi nasira ang mga trigo dahil hindi pa aanihin ang mga ito. Umalis si Moises sa harapan ng Paraon at lumabas ng lungsod. Itinaas niya ang kanyang kamay sa Panginoon para manalangin at huminto ang kulog, ang pag-ulan ng yelong parang bato at ang ulan. Pagkakita ng Paraon na huminto na ang ulan, ang yelo at ang kulog, muli siyang nagkasala. Nagmatigas siya at ang mga opisyal niya. Sa pagmamatigas niya, hindi niya pinaalis ang mga Israelita, gaya ng sinabi ng Panginoon kay Moises. Ang salot ng mga balang. Ikasampung kabanata. Sinabi ng Panginoon kay Moises, puntahan mo ang Paraon dahil pinatigas ko ang puso niya at ng mga opisyal niya, para patuloy kong maipakita sa kanila ang aking mga himala at para maikwento ninyo sa mga anak at apo ninyo kung paano ko pinarusahan ang mga Ehipsyo at kung paano ako gumawa ng mga himala sa kanila. Sa ganitong paraan malalaman nilang ako ang Panginoon. Kaya pumunta sina Moises at Aaron sa Paraon at sinabi sa kanya, ito ang sinasabi ng Panginoon, ang Diyos ng mga Hebreyo, hanggang kailan ka pa ba magmamatigas sa akin? Paalisin mo ang mamamayan ko para makasamba sila sa akin. Kung hindi mo sila paaalisin, magpapadala ako ng mga balang sa bansa mo bukas. Sa sobrang dami nila, hindi na makikita ang lupa. Kakainin nila ang mga pananim na hindi nasira ng pag-ulan ng yelo, maging ang lahat ng punong kahoy. Mapupuno ng balang ang iyong palasyo at ang mga bahay ng mga opisyal at mga mamamayan mo. Wala pang ganitong pangyayari sa kasaysayan ng Ehipto mula nang dumating ang inyong mga ninuno hanggang ngayon. Nang masabi ito ni Moises, umalis na siya. Sinabi ng mga opisyal ng Paraon sa kanya, hanggang kailan niyo pa ba hahayaan ang kalamidad na ito na magparusa sa atin? Paalisin niyo na po ang mga Israelita para makasamba na sila sa Panginoon na kanilang Diyos. Hindi niyo ba naiisip na nasa lantana ang Ehipto? Kaya pinabalik sina Moises at Aaron sa Paraon. Sinabi ng Paraon sa kanila, maaari na kayong umalis para makasamba kayo sa Panginoon na inyong Diyos. Pero sabihin niyo sa akin, kung sino ang isasama ninyo sa pag-alis? Sumagot si Moises, aalis kaming lahat, bata at matanda. Dadalhin namin ang aming mga anak at mga hayop, dahil lahat kami ay magdaraos ng pista para sa Panginoon. Sinabi ng Paraon nang may pangiinsulto, sana'y samahan kayo ng Panginoon kung palalakarin ko kayo at ang pamilya ninyo. Malinaw na masama ang intensyon ninyo dahil tatakas kayo. Hindi ako papayag. Ang mga lalaki lang ang aalis para sumamba sa Panginoon kung iyan ang gusto ninyo. At pinalayas sina Moises at Aaron sa harapan ng Paraon. Sinabi ng Panginoon kay Moises, itaas mo ang iyong baston sa Ehipto para dumating ang mga balang at kainin ng mga ito ang mga naiwang pananim na hindi nasira ng umulan ng yelo. Kaya itinaas ni Moises ang kanyang baston at nagpadala ang Panginoon ng hangin mula sa silangan buong araw at gabi. Kinaumagahan, nagdala ang hangin ng napakaraming balang at dumagsa ito sa buong Ehipto. Hindi pa kailanman nagkaroon ng pagsalakay ng mga balang tulad nito sa buong Ehipto at hindi na magkakaroon pang muli. Dumagsa ang mga ito sa buong Ehipto hanggang sa mangitim ang lupa. Kinain ang mga naiwang pananim na hindi nasira ng mga yelo, pati ang lahat ng bunga ng mga puno. Walang naiwang pananim sa buong Ehipto. Agad na ipinatawag ng Paraon sina Moises at Aaron at sinabi, nagkasala ako sa Panginoon na inyong Diyos at sa inyo. Patawarin ninyo akong muli.
at manalangin kayo sa Panginoon ninyong Diyos na tanggalin niya sa akin ang nakamamatay na salot na ito. Umalis si Moises at nanalangin sa Panginoon. Sumagot ang Panginoon sa pamamagitan ng pagpapadala ng malakas na hangin galing sa kanluran. At inilipad nito ang mga balang sa dagat na pula. At wala ni isang balang na naiwan sa Ehipto. Pero pinatigas pa rin ng Panginoon ang puso ng Faraon at hindi niya pinaalis ang mga Israelita. Ang salot na kadiliman. Sinabi ng Panginoon kay Moises, "Itaas mo ang iyong kamay sa langit para mabalot ng kadiliman ang buong Ehipto." Kaya itinaas ni Moises ang kamay niya sa langit at nagdilim sa buong Ehipto sa loob ng 3 araw. Walang lumabas na mga Ehipsyo sa kani-kanilang bahay dahil hindi nila makita ang isa't isa. Pero may liwanag sa lugar na tinitirhan ng lahat ng mga Israelita. Ipinatawag ng Faraon si Moises at sinabi, "Sige, sumamba na kayo sa Panginoon. Dalhin ninyo pati na ang inyong pamilya. Pero iwan ninyo ang mga hayop." Pero sumagot si Moises, "Kailangan naming dalhin ang mga hayop namin para makapag-alay kami ng mga handog na sinusunog para sa Panginoon naming Diyos. Dadalhin namin ang mga hayop namin. Walang maiiwan kahit isa sa kanila, sapagkat hindi namin alam kung anong hayop ang ihahandog namin sa Panginoon. Malalaman lang namin ito kapag naroon na kami." Pero pinatigas ng Panginoon ang puso ng Faraon, at hindi niya sila pinaalis. Sinabi ng Faraon kay Moises, "Umalis ka sa harapan ko. Huwag ka na ulit magpapakita sa akin, dahil kung makikita pa kita, ipapapatay kita." Sumagot si Moises, "Kung iyan ang gusto mo, hindi na ako muling magpapakita sa iyo." Ang kamatayan ng mga panganay na lalaki sa Ehipto. Ika-11 kabanata. Sinabi ng Panginoon kay Moises, "Padadalhan ko ng isa pang salot ang Faraon at ang Ehipto. Pagkatapos nito, paalisin na niya kayo. Itataboy pa niya kayo dahil gusto niyang makaalis agad kayo. Sabihin mo sa mga Israelita, lalaki man o babae, na humingi sila ng mga alahas na pilak at ginto sa mga kapitbahay nila na Ehipsyo." Niloob ng Panginoon na maging mabait ang mga Ehipsyo sa mga Israelita. At iginalang si Moises ng mga opisyal ng Faraon at ng mga mamamayan ng Ehipto. Kaya sinabi ni Moises sa Faraon, "Ito ang sinasabi ng Panginoon, dadaan ako sa Ehipto mga bandang hating gabi, at mamamatay ang lahat ng panganay na lalaki sa Ehipto, mula sa panganay ng Faraon na papalit sa kanyang trono hanggang sa panganay ng pinakamababang aliping babae. Mamamatay din ang lahat ng panganay ng mga hayop. Maririnig ang matinding iyakan sa buong Ehipto na hindi pa nangyayari kailanman at hindi na mangyayari pang muli. Pero magiging tahimik ang mga Israelita. Kahit tahol ng aso'y walang maririnig. Sa pamamagitan nito malalaman ninyo na iba ang pagtrato ng Panginoon sa mga Israelita at sa mga Ehipsyo. Lahat ng iyong mga opisyal ay lalapit sa akin na nakayuko at magsasabi, 'Umalis ka na at isama mo ang mga mamamayang sumusunod sa iyo.' Pagkatapos nito, aalis na ako." At umalis si Moises sa harapan ng galit na Faraon. Sinabi noon ng Panginoon kay Moises, "Hindi maniniwala ang Faraon sa iyo para marami pang himala ang magawa ko sa Ehipto." Ginawa nila Moises at Aaron ang mga himalang ito sa harap ng Faraon. Pero pinatigas ng Panginoon ang puso ng Faraon at hindi pinayagan ng Faraon na umalis ang mga Israelita sa kanyang bansa. Ang paglampas ng anghel. Ika-12 kabanata. Sinabi ng Panginoon kina Moises at Aaron doon sa Ehipto, "Mula ngayon, ang buwan na ito ang magiging unang buwan ng taon para sa inyo. Ipaalam ninyo sa buong kapulungan ng Israel na sa 10th araw ng buwan na ito, maghahanda ang bawat pamilya ng isang tupa o kambing. Kung maliit lang ang isang pamilya at hindi makakaubos ng isang tupa, maghati sila ng kapitbahay niya. Hatiin nila ito ayon sa dami nila at ayon sa makakain ng bawat tao. Kailangang piliin ninyo ang lalaking kambing o tupa na 1 taon pa lang at walang kapintasan.
Alagaan ninyo ito hanggang sa dapit hapon ng 14th na araw ng buwan. Ito ang panahon na kakatayin ng buong kapulungan ng Israel ang mga hayop. Pagkatapos kunin ninyo ang dugo nito at ipahid sa ibabaw at sa gilid ng hamba ng mga pintuan ng mga bahay na kakainan ninyo ng mga tupa. Sa gabing iyon, ang kakainin ninyo'y ang nilitsong tupa, mapapait na gulay at tinapay na walang pampaalsa. Huwag ninyong kakainin ng hilaw o nilaga ang karne, kundi litsunin ninyo ito ng buo, kasama ang ulo, paa at mga lamang loob. Ubusin ninyo ito, at kung may matira kinaumagahan, sunugin ninyo. Habang kumakain kayo, handa na dapat kayo sa pag-alis. Isuot ninyo ang inyong mga sandalyas at hawakan ang inyong mga baston, at magmadali kayong kumain. Ito ang pista ng paglampas ng anghel na ipagdiriwang ninyo bilang pagpaparangal sa akin. Sa gabing iyon, dadaan ako sa Ehipto at papatayin ko ang lahat ng panganay na lalaki ng mga Ehipsyo, pati na ang panganay ng kanilang mga hayop. Parurusahan ko ang lahat ng Diyos ng Ehipto. Ako ang Panginoon. Ang dugong ipinahid ninyo sa hamba ng pintuan ninyo ang magiging tanda na nakatira kayo roon. Kapag nakita ko ang dugo, lalampasan ko ang bahay ninyo at walang salot na sasapit sa inyo kapag pinarusahan ko ang Ehipto. Dapat ninyong tandaan ang araw na ito magpakailanman. Ipagdiwang ninyo ito taon-taon bilang pista ng pagpaparangal sa akin. Ang tuntuning ito'y dapat ninyong sundin hanggang sa mga susunod pang henerasyon. Sa loob ng 7 araw, kakain kayo ng tinapay na walang pampaalsa. Sa unang araw, alisin ninyo ang lahat ng pampaalsa sa bahay ninyo. Dahil ang sino mang kumain ng tinapay na may pampaalsa, mula sa una hanggang sa 7th araw, ay hindi ituturing na kabilang sa Israel. Sa una at sa 7th araw, magtipon kayo para sumamba sa akin. Huwag kayo magtatrabaho sa araw na iyon, maliban na lamang sa paghahanda ng pagkain na kakainin ninyo. Ito lang ang gagawin ninyo. Ipagdiwang ninyo ang pista ng tinapay na walang pampaalsa, dahil magpapaalala ito sa inyo ng araw na inilabas ko ang bawat lahi ninyo mula sa Ehipto. Ipagdiwang ninyo ito magpakailanman bilang tuntunin na dapat sundin hanggang sa mga susunod pang henerasyon. Simulan ninyong ipagdiwang ito sa dapit hapon ng 14th na araw ng unang buwan hanggang sa dapit hapon ng 21st araw. Kakain kayo ng tinapay na walang pampaalsa. Sa loob ng 7 araw, dapat walang makitang pampaalsa sa bahay ninyo. Ang sino mang kumain ng tinapay na may pampaalsa, katutubo na Israelita man o hindi, ay ituturing na hindi na kabilang sa mamamayan ng Israel. Huwag na huwag kayong kakain ng tinapay na may pampaalsa sa panahon ng pista, saan man kayo nakatira. Pagkatapos, ipinatawag ni Moises ang lahat ng tagapamahala ng Israel at sinabi, "Sabihin ninyo sa lahat ng pamilya ninyo na kumuha sila ng tupa o kambing at katayin nila para ipagdiwang ang pista ng paglampas ng anghel. Patuluin ninyo ang dugo nito sa mangkok. Pagkatapos, kumuha kayo ng mga sanga ng isopo at isawsaw ito sa dugo at ipahid sa ibabaw at gilid ng hamba ng pintuan ninyo. At walang lalabas sa mga bahay ninyo hanggang umaga. Dahil dadaan ang Panginoon sa Ehipto para patayin ang mga panganay na lalaki ng mga Ehipsyo. Pero kapag nakita ng Panginoon ang dugo sa ibabaw at sa gilid ng hamba ng mga pintuan ninyo, lalampasan lang niya ang mga bahay ninyo at hindi niya papayagan ang mamumuksa na pumasok sa mga bahay ninyo at patayin ang inyong mga panganay na lalaki. Ang tuntuning ito'y dapat ninyong sundin at ng inyong mga salinlahi magpakailanman. Ipagpatuloy pa rin ninyo ang seremonyang ito kapag nakapasok na kayo sa lupaing ipinangako ng Panginoon na ibibigay sa inyo. Kapag nagtanong ang mga anak ninyo kung ano ang ibig sabihin ng seremonyang ito, ito ang isasagot ninyo. Pista ito ng paglampas ng anghel bilang pagpaparangal sa Panginoon, dahil nilampasan lang niya ang mga bahay ng mga Israelita sa Ehipto, nang patayin niya ang mga Ehipsyo. Pagkatapos magsalita ni Moises, yumukod ang mga Israelita at sumamba sa Panginoon. At sinunod nila ang iniutos ng Panginoon kina Moises at Aaron. Nang hating gabing iyon, pinatay ng Panginoon ang lahat ng panganay na lalaki sa Ehipto, mula sa panganay ng Faraon
na tagapagmana ng kanyang trono hanggang sa panganay ng mga bilanggo na nasa bilangguan. Pinatay din niya ang lahat ng panganay ng hayop. Nang gabing iyon, nagising ang Faraon at ang kanyang mga opisyal at ang lahat ng Ehipsyo. At narinig ang matinding iyakan sa Ehipto dahil walang bahay na hindi namatayan. Nang gabi ring iyon, ipinatawag ng Faraon sila Moises at Aaron at sinabi, "Umalis na kayo. Lisanin na ninyo ang aking bansa. Umalis na kayo at sumamba sa Panginoon, gaya ng ipinapakiusap ninyo. Dalhin ninyo ang mga hayop ninyo, gaya rin ng pakiusap ninyo at umalis kayo. Pero ipanalangin ninyo, nakaawaan ako ng inyong Diyos." Pinagmadali ng mga Ehipsyo ang mga Israelita na umalis sa kanilang bansa. Dahil sabi nila, "Kung hindi kayo aalis, mamamatay kaming lahat." Kaya dinala ng mga Israelita ang mga minasa nilang harina na walang pampaalsa na nakalagay sa lalagyan. Ibinalot nila ito sa mga damit nila at pinasan. Sinunod ng mga Israelita ang sinabi sa kanila ni Moises na humingi sa mga Ehipsyo ng mga alahas na pilak at ginto at mga damit. Niloob ng Panginoon na maging mabuti ang mga Ehipsyo sa mga Israelita. Kaya ibinigay ng mga Ehipsyo ang mga hinihingi nila. Sa ganitong paraan, nasamsam nila ang mga ari-arian ng mga Ehipsyo. Naglakbay ang mga Israelita mula Rameses papuntang Sukot. Mga 600,000 lahat ang lalaki. Hindi pa kabilang dito ang mga babae at mga bata. Marami ring mga dayuhan ang sumama sa kanila at marami silang dinalang hayop. Nang huminto sila para kumain, nagluto sila ng tinapay na walang pampaalsa mula sa minasang harina na dala nila galing sa Ehipto. Hindi ito nalagyan ng pampaalsa dahil pinagmadali sila ng mga Ehipsyo na umalis at wala na silang panahong hintayin pa ang pag-alsa ng minasang harina. Nanirahan ng mga Israelita sa Ehipto ng 430 taon. Sa huling araw ng 430 taon, umalis sa Ehipto ang buong mamamayan ng Panginoon. Nang gabing umalis ang mga Israelita sa Ehipto, binantayan sila ng Panginoon buong gabi. Kaya katulad ng gabing iyon taon-taon, magpupuyat ang lahat ng mga Israelita bilang pagpaparangal sa Panginoon at gagawin nila ito hanggang sa mga susunod pang henerasyon. Ang mga tuntunin tungkol sa pista ng paglampas ng anghel. Sinabi ng Panginoon kina Moises at Aaron, "Ito ang mga tuntunin tungkol sa pista ng paglampas ng anghel. Hindi dapat kumain ang mga dayuhan ng mga pagkaing inihanda sa pistang ito. Makakakain ang lahat ng aliping binili kung natuli sila. Pero hindi maaaring kumain ang mga upahang trabahador at ang mga dayuhan. Dapat itong kainin sa loob ng bahay kung saan ito inihanda. Hindi dapat ilabas ang karne sa bahay. At huwag babaliin ang buto nito. Dapat itong ipagdiwang ng buong mamamayan ng Israel. Kung may dayuhan na naninirahang kasama ninyo na gustong makipagdiwang ng pista ng paglampas ng anghel sa pagpaparangal sa Panginoon, kailangang tuliin ang lahat ng lalaki sa sambahayan niya at maaari na siyang makasama sa pagdiriwang bilang isang katutubong Israelita. Pero hindi maaaring makipagdiwang ang taong hindi natuli. Ang tuntuning ito'y para sa lahat, sa mga katutubong Israelita at sa mga dayuhang naninirahang kasama ninyo." Sinunod ng lahat ng mga Israelita ang iniutos ng Panginoon kina Moises at Aaron. At ng araw na iyon, inilabas ng Panginoon ang bawat lahi ng Israel mula sa Ehipto. Ang pagtatalaga sa mga panganay na lalaki. Ika-13 kabanata. Sinabi ng Panginoon kay Moises, "Italaga niyo sa akin ang lahat ng panganay na lalaki ng mga Israelita at ang panganay ng lahat ng hayop." Pagkatapos, sinabi ni Moises sa mga tao, "Alalahanin ninyo ang araw na ito, ang araw na inilabas kayo sa Ehipto mula sa pagkaalipin, sapagkat inilabas kayo ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Huwag kayong kakain ng tinapay na may pampaalsa. Alalahanin ninyo ang araw na ito ng buwan ng Abib, ang araw na inilabas kayo sa Ehipto. Dapat nyo itong ipagdiwang kapag dinala na kayo ng Panginoon sa lupain ng mga Kananeo, Heteo, Amoreo, Hibeo at mga Jebuseo.
Ito ang lupaing ipinangako niya sa inyong mga ninuno na ibibigay sa inyo. Maganda at masaganang lupain na ito. Sa panahon ng pagdiriwang ninyo, kakain kayo ng tinapay na walang pampaalsa sa loob ng 7 araw. At sa 7th araw ninyo sisimulang idaos ang pista para sa Panginoon. Huwag na huwag kayong kakain ng tinapay na may pampaalsa sa loob ng 7 araw. At wala dapat makikitang pampaalsa sa inyo o kahit saan sa lugar ninyo. Sa panahon ng pagdiriwang ninyo, ipaliwanag nyo sa inyong mga anak na ginagawa ninyo ito para ipagdiwang ang ginawa ng Panginoon nang inilabas niya kayo sa Ehipto. Ang pisang ito ay katulad ng isang tatak sa inyong mga kamay o sa inyong mga noo na magpapaalala sa inyo na dapat ninyong sabihin sa iba ang mga utos ng Panginoon dahil inilabas niya kayo sa Ehipto sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Kaya ipagdiwang ninyo ang pisang ito sa itinakdang panahon bawat taon. Kapag dinala na kayo ng Panginoon sa lupain ng mga Kananeo na ipinangako niyang ibibigay sa inyong mga ninuno at sa inyo, italaga niyo sa Panginoon ang inyong mga panganay na lalaki at pati na rin ang panganay ng inyong mga hayop dahil pag-aari ito ng Panginoon. Maaaring tubusin sa Panginoon ang mga panganay ng mga asno sa pamamagitan ng pagpapalit nito ng tupa. Pero kung hindi ninyo ito tutubusin, kailangang patayin ang asno sa pamamagitan ng pagbali sa leeg nito. Maaari rin ninyong tubusin ang inyong mga panganay na lalaki. Sa hinaharap, kapag tinanong kayo ng anak ninyo kung bakit ninyo ito ginagawa, sabihin ninyo sa kanila, sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Panginoon, inilabas niya kami sa Ehipto kung saan kami inalipin. Nang hindi pa kami pinapayagan ng Faraon na umalis, pinatay ng Panginoon ang lahat ng panganay na lalaki sa Ehipto, maging tao o hayop. Ito ang dahilan kung bakit inihahandog namin sa Panginoon ang lahat ng panganay na lalaki ng aming mga hayop at tinutubos namin ang mga panganay naming lalaki. Ang seremonyang ito ay tulad ng tatak sa inyong mga kamay o sa inyong mga noo na magpapaalala sa inyo nang inilabas kayo ng Panginoon sa Ehipto sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Ang pagtawid ng mga Israelita sa dagat na pula. Nang pinaalis na ng Faraon ang mga Israelita, hindi sila pinadaan ng Diyos sa daang papunta sa lupain ng mga Filisteo, kahit na iyon ang pinakamalapit na daan. Sapagkat sinabi ng Diyos, kung may labanang haharapin ng mga Israelita, baka magbago ang isip nila at bumalik sila sa Ehipto. Kaya pinaliko sila ng Diyos sa disyerto papunta sa dagat na pula. Armado ang mga Israelita para sa labanan nang lisanin nila ang Ehipto. Dinala ni Moises ang mga buto ni Jose ayon sa ipinanumpa noon ni Jose na gagawin ng mga Israelita. Sinabi noon ni Jose, siguradong palalayain kayo ng Diyos kapag nangyari na iyon, dalhin ninyo ang mga buto ko sa pag-alis ninyo sa lugar na ito. Pag-alis nila sa Sukot, nagkampo sila sa Etam sa dulo ng disyerto. Kapag araw, ginagabayan sila ng Panginoon sa pamamagitan ng makapal na ulap. At kapag gabi ay ginagabayan sila sa pamamagitan ng naglalagablab na haliging apoy na nagbibigay sa kanila ng liwanag para makapaglakbay sila araw man o gabi. Nangunguna sa kanila ang makapal na ulap kapag araw at ang naglalagablab na haliging apoy kapag gabi. Ika-14 na kabanata. Sinabi ng Panginoon kay Moises, sabihin mo sa mga Israelita na bumalik sila malapit sa Pihahirot, sa gitna ng Migdol at dagat na pula, at magkampo sila roon, sa tabi ng dagat, sa harap ng Baal Zephon. Iisipin ng Faraon na nagkaligaw-ligaw kayo, at hindi na makalabas ng disyerto, at patitigasin ko ang kanyang puso, at hahabulin niya kayo. Pero papatayin ko siya at ang kanyang mga sundalo. Sa pamamagitan nito'y mapaparangalan ako at malalaman ng mga Ehipsyo na ako ang Panginoon. Kaya ginawa ito ng mga Israelita. Nang mabalitaan ng hari ng Ehipto na tumakas ang mga Israelita, nagbago ang isip niya at ang lahat ng opisyal tungkol sa pag-alis ng mga Israelita. Sinabi nila, ano ba ang ginawa natin? Bakit natin pinaalis ang mga Israelita? Ngayon wala na tayong mga alipin. Kaya inihanda ng Faraon ang karwahin niya at ang kanyang mga sundalo.
Dinala niya ang 600 na pinakamahuhusay na karwahe ng Ehipto at ang iba pang mga karwahe. Bawat isa'y pinamamahalaan ng opisyal. Pinatigas ng Panginoon ang puso ng Faraon na hari ng Ehipto. Kaya hinabol niya ang mga Israelita na naglalakbay na buo ang loob. Ang mga Ehipsyo na sumama sa paghabol ay ang mga sundalo ng hari, kasama ang mga mangangabayo niya, sakay ng kanilang mga kabayo at karwahe. Naabutan nila ang mga Israelita sa pinagkakampuhan nila sa tabi ng dagat na pula, malapit sa Pihahirot sa harap ng Baal Zephon. Nang papalapit na ang Faraon at ang kanyang mga sundalo, nakita sila ng mga Israelita. Kaya lubha silang natakot at humingi ng tulong sa Panginoon. Sinabi nila kay Moises, "Bakit dito mo pa kami dinala sa disyerto para mamatay? Wala bang libingan doon sa Ehipto? Bakit mo pa kami pinalabas sa Ehipto? Hindi ba't sinabi namin sa iyo sa Ehipto na pabayaan mo na lang kaming magpaalipin sa mga Ehipsyo? Mas mabuti pang nanilbihan na lang kami sa mga Ehipsyo kaysa sa mamatay dito sa disyerto." Sumagot si Moises sa mga tao, "Huwag kayong matakot. Magpakatatag kayo at makikita ninyo ang pagliligtas ng Panginoon sa inyo sa araw na ito. Ang mga Ehipsyong nakikita ninyo ngayon ay hindi na ninyo makikita pang muli. Ang Panginoon ang makikipaglaban para sa inyo. Hindi nyo na kailangang makipaglaban pa." Pagkatapos, sinabi ng Panginoon kay Moises, "Bakit patuloy ka pa ring humihingi ng tulong sa akin? Sabihin mo sa mga Israelita na magpatuloy sila sa paglalakbay. Pagkatapos, itaas mo ang iyong baston sa dagat para mahati ang tubig at makatawid ang mga Israelita sa tuyong lupa. Patitigasin ko ang puso ng mga Ehipsyo para habulin nila kayo. Pero lilipulin ko ang Faraon at ang kanyang mga sundalo, mga ngabayo at mga karwahe. Sa pamamagitan nito, mapaparangalan ako. At kapag nalipol ko na sila, malalaman ng mga Ehipsyo na ako ang Panginoon." Pagkatapos, lumipat sa hulihan ang anghel ng Diyos na nangunguna sa mamamayan ng Israel. Ganoon din ang makapal na ulap. Tumigil ito sa gitna ng mga Israelita at mga Ehipsyo. Sa buong gabi, nagbigay ng liwanag ang ulap sa mga Israelita at nagbigay ng kadiliman sa mga Ehipsyo. Kaya lumipas ang gabi na hindi nakalapit ang mga Ehipsyo sa mga Israelita. Pagkatapos, itinaas ni Moises ang kanyang kamay sa dagat at nahati ang dagat sa pamamagitan ng malakas na hangin na ipinadala ng Panginoon mula sa silangan. Buong gabing umihip ang hangin hanggang ang gitna ng dagat ay naging tuyong lupa. At tumawid ang mga Israelita sa tuyong lupa, na ang tubig ay parang pader sa magkabilang gilid. Hinabol sila ng mga sundalo ng Ehipto kasama ang kanilang mga mangangabayo, mga karwahe at mga kabayo. Nang mag-uumaga na, tiningnan ng Panginoon ang mga sundalo ng Ehipto mula sa makapal na ulap at naglalagablab na apoy, at nilito niya sila. Tinanggal niya ang mga gulong ng mga karwahe nila para mahirapan silang patakbuhin ito. Sinabi ng mga Ehipsyo, "Umatras na lang tayo sa mga Israelita dahil ang Panginoon ang lumalaban sa atin para sa kanila." Nang nakatawid na ang mga Israelita, sinabi ng Panginoon kay Moises, "Itaas mo ang iyong kamay sa dagat para bumalik ang tubig at matabunan ang mga Ehipsyo at ang karwahe nila at ang mga mangangabayo." Kaya itinaas ni Moises ang kanyang kamay sa dagat. At nang sumisikat na ang araw, bumalik ang tubig sa dati nitong lugar. Tinangkang tumakas ng mga Ehipsyo, pero ipinaanod sila ng Panginoon sa dagat. Tinabunan ng tubig ang lahat ng sundalo ng Faraon na humabol sa mga Israelita, pati na ang kanilang mga mangangabayo at karwahe. Wala ni isa mang nakaligtas sa kanila, pero ang mga Israelita'y dumaan sa tuyong lupa sa gitna ng dagat, na parang pader ang tubig sa magkabilang gilid. Sa araw na iyon, iniligtas ng Panginoon ang mga Israelita sa kamay ng mga Ehipsyo. At nakita ng mga Israelita ang mga bangkay ng mga Ehipsyo na nakahandusay sa dalampasigan. Nakita ng mga Israelita ang dakilang kapangyarihan ng Panginoon na ginamit niya laban sa mga Ehipsyo. At dahil dito, iginalang nila ang Panginoon at siya'y pinagtiwalaan nila at ang lingkod niyang si Moises.
Ang awit ni Moises. Ikalabinlimang kabanata. Umawit si Moises at ang mga Israelita ng awit sa Panginoon. Aawitan ko ang Panginoon dahil lubos siyang nagtagumpay. Itinapon niya sa dagat ang mga kabayo at ang mga sakay nito. Ang Panginoon ang nagbibigay sa akin ng lakas at siya ang aking awit. Siya ang nagligtas sa akin. Siya ang aking Diyos at pupurihin ko siya. Siya ang Diyos ng aking ama at itataas ko siya. Panginoon ang kanyang pangalan, isa siyang mandirigma. Itinapon niya sa dagat ang mga karwahe at mga sundalo ng Faraon. Nalunod ang pinakamagagaling na opisyal ng Faraon sa dagat na pula. Nalunod sila sa malalim na tubig. Lumubog sila sa kailaliman katulad ng isang bato. Dakila ang kapangyarihan niyo, O Panginoon. Sa pamamagitan nito, dinurog niyo ang inyong mga kaaway. Sa inyong kapangyarihan, ibinagsak niyo ang mga kumakalaban sa inyo. Ipinadaman niyo sa kanila ang inyong galit na siyang tumupok sa kanila na parang dayami. Sa isang ihip niyo lang, nahati ang tubig. Ang dumadaluyong na tubig ay nahati at tumayo na parang pader. Natuyo ang malalim na dagat. Sinabi ng nagyayabang na kaaway, hahabulin ko sila at huhulihin. Paghahati-hatiin ko ang kanilang mga kayamanan at bubusugin ko nito ang aking sarili. Bubunutin ko ang aking espada at lilipulin sila. Pero sa isang ihip nyo lang, nalunod sila sa dagat. Lumubog sila sa kailaliman kagaya ng tingga. O Panginoon, sino po ba ang Diyos na katulad nyo? Wala kayong katulad sa kabanalan at kapangyarihan. Kayo lang po ang Diyos na gumagawa ng mga kamanghamanghang bagay. Sa pamamagitan ng inyong kapangyarihan, nilamo ng lupa ang aming mga kaaway. Sa pamamagitan ng walang tigil niyong pagmamahal, gagabayan niyo ang inyong mga iniligtas. Sa pamamagitan ng inyong lakas, gagabayan niyo sila sa banal niyong tahanan. Maririnig ito ng mga bansa at manginginig sila sa takot. Lubhang matatakot ang mga Filisteo. Ang mga pinuno ng Edom at Moab ay manginginig sa takot. At ang mga pinuno ng Kanaan ay hihimatayin sa takot. Tunay na matatakot sila. Sa pamamagitan ng inyong kapangyarihan, sila'y magiging parang bato na hindi nakakakilos. Hanggang sa makadaan ang inyong mga mamamayan na inyong iniligtas, O Panginoon. Dadalhin niyo ang mga mamamayan ninyo sa inyong lupain at ilalagay niyo sila sa bundok na pagmamay-ari ninyo. Ang lugar na ginawa niyong tahanan, O Panginoon, ang templong kayo mismo ang gumawa. Maghahari kayo, O Panginoon, magpakailanman. Tinabunan ng Panginoon ng tubig ang mga kabayo, mga karwahe, at mga ngabayo ng Faraon matapos na makatawid ang mga Israelita sa tuyong lupa sa gitna ng dagat. Kumuha ng tamburin si Miriam na propeta at kapatid ni Aaron, at pinangunahan niya ang mga babae sa pagtugtog ng tamburin at pagsayaw. Inawit ni Miriam ang awit na ito sa kanila. Umawit kayo sa Panginoon dahil lubos siyang nagtagumpay. Itinapon niya sa dagat ang mga kabayo at ang mga sakay nito. Ang mapait na tubig. At dinala ni Moises ang mga Israelita mula sa dagat na pula, papunta sa ilang ng Shur. Sa loob ng 3 araw, naglakbay sila sa ilang at wala silang nakitang tubig. Nang makarating sila sa Mara, nakakita sila ng tubig. Pero hindi nila ito mainom dahil mapait. Ito ang dahilan kung bakit Mara ang pangalan ng lugar. Dahil dito, nagreklamo ang mga Israelita kay Moises. Ano ang iinumin natin? Kaya humingi ng tulong si Moises sa Panginoon at ipinakita ng Panginoon sa kanya ang isang putol ng kahoy. Inihagis ito ni Moises sa tubig at nawala ang pait ng tubig. Doon ibinigay ng Panginoon ang tuntunin at kautusang ito para subukin ang katapatan nila sa kanya. Kung susundin ninyo ako ng buong puso, ang Panginoon na inyong Diyos, at gagawa ng mabuti sa aking paningin, at susundin ang aking mga kautusan at tuntunin, hindi ko kayo padadalhan ng mga karamdaman, gaya ng ipinadala ko sa mga Ehipsyo, dahil ako ang Panginoon ang nagpapagaling sa inyo. Dumating sila sa Elim, kung saan may 12 bukal, at 70 puno ng palma, at nagkampo sila malapit sa tubig.
Ang mana at mga pugo. Ika-16 na kabanata. Mula sa Elim, nagpatuloy sa paglalakbay ang mamamayan ng Israel hanggang sa makarating sila sa ilang ng Zin na nasa gitna ng Elim at ng Sinai. Nakarating sila roon sa 15 araw ng 2 buwan mula nang lumabas sila sa Ehipto. Doon sa ilang, nagreklamo ang lahat ng mga Israelita kina Moises at Aaron. Sinabi nila, "Mabuti pang pinatay na lang kami ng Panginoon sa Ehipto. Doon, kahit paano'y nakakakain kami ng karne at ng lahat ng pagkain na gusto namin. Pero dinalan niyo kami rito sa ilang para patayin kaming lahat sa gutom." Pagkatapos, sinabi ng Panginoon kay Moises, "Makinig ka, magpapaulan ako ng pagkain mula sa langit para sa inyo. Bawat araw mangunguha ang mga Israelita ng pagkain nila para sa araw na iyon. Sa ganitong paraan, masusubok ko kung susundin nila ang mga utos ko. Sabihin mo sa kanila na doblehin nila ang kukunin nilang pagkain tuwing 6 na araw ng bawat linggo." Kaya sinabi nila Moises at Aaron sa lahat ng mga Israelita, "Ngayong gabi malalaman ninyo na ang Panginoon ang naglabas sa inyo sa Ehipto, at bukas ng umaga, makikita ninyo ang makapangyarihang presensya ng Panginoon, sapagkat narinig niya ang mga reklamo ninyo. Sino ba kami para sa amin kayo magreklamo?" Sinabi pa ni Moises, "Bibigyan kayo ng Panginoon ng karne na kakainin ninyo sa gabi, at bubusugin niya kayo ng tinapay sa umaga, dahil narinig niya ang pagrereklamo ninyo sa kanya. Hindi kayo nagrereklamo sa amin kundi sa Panginoon. Sino ba kami para sa amin kayo magreklamo?" Sinabi ni Moises at Aaron, "Sabihin ninyo sa buong mamamayan ng Israel na lumapit sila sa presensya ng Panginoon dahil narinig niya ang pagrereklamo ninyo." Habang nagsasalita si Aaron sa buong mamamayan ng Israel, tumingin sila sa ilang at nakita nila ang makapangyarihang presensya ng Panginoon sa ulap. Sinabi ng Panginoon kay Moises, "Narinig ko ang mga pagrereklamo ng mga Israelita. Sabihin mo sa kanilang gabi-gabi silang kakain ng karne, at araw-araw silang magpapakabusog sa tinapay. At malalaman ninyong ako ang Panginoon na inyong Diyos." Nang dapit hapon ding iyon, dumagsa ang mga pugo at napuno nito ang buong kampo. Kinaumagahan, basa ng hamog ang buong kampo. Nang mawala ang hamog, may nakita silang maliliit na bagay sa lupa na puting-puti. Hindi nila alam kung ano ito, kaya nagtanungan sila, "Ano kaya iyan?" Sinabi ni Moises sa kanila, "Iyan ang pagkain na ibinigay ng Panginoon sa inyo para kainin. Sinabi ng Panginoon na ang bawat isa sa inyo'y mag-ipon nito ayon sa inyong pangangailangan, mga 1 salop bawat tao." Kaya nanguha ang mga Israelita ng mga pagkain ito. Marami ang kinuha ng iba, habang ang iba naman ay kaunti lang. Nang takalin nila ito, 1 salop ang nakuha ng bawat tao. Ang nagtipon ng marami ay hindi sumobra, at ang nagtipon ng kaunti ay hindi naman kinulang. Tamang-tama lang ang nakuha ng bawat isa. Sinabi ni Moises sa kanila, "Walang magtitira nito para sa susunod na araw." Pero ang iba sa kanila ay hindi nakinig kay Moises. Nagtira sila para sa susunod na araw, pero inuod ito at bumaho. Kaya nagalit si Moises sa kanila. Tuwing umaga, nangunguha ang bawat isa ayon sa kanyang kailangan. At kapag uminit na, natutunaw ang pagkain hindi nila nakukuha. Sa 6 na araw, doble ang kanilang kinukuha, mga 2 salop bawat tao. Kaya pumunta ang mga pinuno ng mamamayan ng Israel kay Moises at nagtanong kung bakit doble. Sinabi ni Moises sa kanila, "Iniutos ng Panginoon na magpahinga kayo bukas dahil araw ng pamamahinga, na banal na araw para sa Panginoon. Kaya lutuin ninyo ang gusto ninyong lutuin at ilaga ang gusto ninyong ilaga. Ang matitira ay ilaan para bukas." Kaya itinira nila ito para sa susunod na araw ayon sa iniutos ni Moises. At nang sumunod na araw, hindi ito inuod o bumaho. Sinabi ni Moises sa kanila, "Kainin niyo iyan ngayon, dahil ngayon ang araw ng pamamahinga para sa Panginoon. Wala kayong makikita niyan ngayon,
makakakuha kayo ng pagkaing ito sa loob ng anim na araw. Pero sa ikapitong araw ay magpahinga kayo. Sa araw na iyon, wala kayong makukuhang pagkain. May mga tao pa ring lumabas para manguha ng pagkain sa ikapitong araw, pero wala silang nakita. At sinabi ng Panginoon kay Moises, "Hanggang kailan ba susuwayin ng mga taong ito ang aking mga utos at katuruan? Alalahanin ninyo na binigyan ko kayo ng araw ng pamamahinga. Kaya nga tuwing ika-anim na araw ay dinodoble ko ang pagkain ninyo. Dapat manatili sa bahay niya ang bawat isa sa ikapitong araw. Walang lalabas para kumuha ng pagkain. Kaya nagpahinga ang mga tao sa ikapitong araw. Tinawag na mana ng mga Israelita ang pagkain. Para itong maliliit at mapuputing buto, at matamis kagaya ng manipis na tinapay na may pulot." Sinabi sa kanila ni Moises, "Ipinag-utos ng Panginoon na magtago kayo ng isang salop na mana para sa susunod pang mga henerasyon, para makita nila ang pagkaing ibinigay ko sa inyo sa ilang nang inilabas ko kayo sa Ehipto." Sinabi ni Moises kay Aaron, "Kumuha kayo ng sisidlan at lagyan ito ng isang salop na mana. Pagkatapos ilagay ninyo ito sa presensya ng Panginoon para sa susunod pang mga henerasyon." Sinunod ito ni Aaron ayon sa sinabi ng Panginoon kay Moises. Inilagay ni Aaron ang mana sa kahon ng kasunduan para maitago. Kumain ang mga Israelita ng mana sa loob ng 40 taon hanggang sa makarating sila sa lupain ng Kanaan. Bawat araw, nag-iipon ang bawat isa sa kanila ng isang omer na mana, mga isang salop. Tubig mula sa bato. Ika-17 kabanata. Sa utos ng Panginoon, umalis ang buong mamamayan ng Israel sa ilang ng Zin at nagpatuloy sa paglalakbay. Nagpalipat-lipat sila ng lugar. Nagkampo sila sa Refidim, pero walang tubig na mainom doon. Kaya nakipagtalo sila kay Moises at sinabi, "Bigyan mo kami ng tubig na maiinom." Sumagot si Moises, "Bakit kayo nakikipagtalo sa akin? Bakit ninyo sinusubok ang Panginoon?" Pero uhaw na uhaw ang mga tao roon. Kaya patuloy ang pagrereklamo nila kay Moises, "Bakit mo pa kami inilabas ng Ehipto? Mamamatay din lang pala kami rito sa uhaw, pati ang mga anak at mga hayop namin." Kaya humingi ng tulong si Moises sa Panginoon. "O Panginoon, ano po ba ang gagawin ko sa mga taong ito? Halos batuhin na nila ako." Sumagot ang Panginoon kay Moises, "Kunin mo ang iyong baston na inihampas mo sa ilog ng Nilo at pangunahan mo ang mga tao kasama ng iba pang mga tagapamahala ng Israel. Hihintayin kita roon sa may bato sa Horeb. Kapag naroon ka na, paluin mo ang bato at lalabas ang tubig na iinumin ng mga tao." Kaya ginawa ito ni Moises sa harap ng mga tagapamahala ng Israel. Tinawag ni Moises ang lugar na Masa at Meriba dahil nakipagtalo sa kanya ang mga Israelita at sinubukan nila ang Panginoon sa pamamagitan ng pagsasabi, "Sinasamahan ba tayo ng Panginoon o hindi?" Natalo ang mga Amalekita. Nang naroon pa ang mga Israelita sa Refidim, sinalakay sila ng mga Amalekita. Sinabi ni Moises kay Josue, "Pumili ka ng ilang tauhan natin at makipaglaban kayo sa mga Amalekita. Tatayo ako bukas sa ibabaw ng burol habang hawak ang baston na iniutos ng Diyos na dalhin ko." Kaya nakipaglaban sina Josue sa mga Amalekita ayon sa iniutos ni Moises, habang sina Moises, Aaron at Hur ay umakyat sa burol. At habang nakataas ang kamay ni Moises, nananalo ang mga Israelita. Pero kapag ibinababa niya ang kanyang kamay, nananalo naman ang mga Amalekita. Nang bandang huli, nangalay na ang kamay ni Moises. Kaya kinuha ni na Aaron at Hur ang isang bato at pinaupo roon si Moises. Itinaas ni Aaron ang isang kamay ni Moises at ganoon din ang ginawa ni Hur sa isang kamay hanggang sa lumubog ang araw. Kaya natalo ni na Josue ang mga Amalekita. Pagkatapos sinabi ng Panginoon kay Moises, "Isulat mo ito para hindi makalimutan at ipaalam mo ito kay Josue. Uubusin ko ang lahi ng mga Amalekita." Gumawa si Moises ng altar at tinawag niya itong "Ang Panginoon ang aking bandila ng tagumpay."
Sinabi niya, dahil sa itinaas ng mga Amalekita ang mga kamao nila sa trono ng Panginoon, patuloy na makikipaglaban sa Amalekita ang Panginoon magpakailanman. Binisita ni Jethro si Moises. Ikalabing walong kabanata. Nabalitaan ni Jethro na pari ng Midian at biyenan ni Moises ang lahat ng ginawa ng Diyos kay Moises at sa mga mamamayan niyang Israelita. Nabalitaan niya kung paano inilabas ng Panginoon ang mga Israelita sa Ehipto. Pinauwi noon ni Moises kay Jethro na kanyang biyenan ang asawa niyang si Zipora at ang dalawang anak nilang lalaki. Ang pangalan ng panganay ay Gershom. Dahil nang ipinanganak siya, sinabi ni Moises, "Dayuhan ako sa ibang lupain." Ang pangalan ng pangalawa ay Eliezer. Dahil nang ipinanganak siya, sinabi ni Moises, "Ang Diyos ng aking ama ang tumutulong sa akin. Iniligtas niya ako sa espada ng Faraon." Ngayon, pumunta sila Jethro, ang asawa ni Moises at ang dalawa nilang anak, sa pinagkakampuhan ni Moises sa ilang, malapit sa bundok ng Diyos. Nagpasabi na si Jethro kay Moises na darating siya kasama si Zipora at ang dalawa nilang anak. Kaya sinalubong ni Moises ang kanyang biyenan at yumukod siya at humalik sa kanya bilang paggalang. Nagkamustahan sila at pagkatapos pumasok sa tolda. Sinabi ni Moises kay Jethro ang lahat ng ginawa ng Panginoon sa Faraon at sa mga Ehipsyo para sa mga Israelita. Sinabi rin niya ang lahat ng paghihirap na naranasan nila sa paglalakbay at kung paano sila iniligtas ng Panginoon. Tuwang-tuwa si Jethro sa lahat ng kabutihang ginawa ng Panginoon sa mga Israelita nang iligtas niya sila sa kamay ng mga Ehipsyo. Sinabi ni Jethro, "Purihin ang Panginoon na nagligtas sa inyo sa kamay ng mga Ehipsyo at ng Faraon. Nalalaman ko ngayon na mas makapangyarihan ang Panginoon sa lahat ng Diyos dahil iniligtas niya ang mga Israelita sa mga Ehipsyong nagmamaltrato sa kanila." Pagkatapos, nag-alay si Jethro ng mga handog na sinusunog at iba pang mga handog sa Diyos. At habang ginagawa niya ito, dumating si Aaron at ang lahat ng tagapamahala ng Israel. Sumama sila kay Jethro para kumain sa presensya ng Diyos. Pumili si Moises ng mga hukom. Kinaumagahan, naupo si Moises bilang hukom para dinggin ang mga kaso ng mga tao. Nakapila ang mga tao sa harapan niya mula umaga hanggang gabi. Nang makita ito ni Jethro, sinabi niya kay Moises, "Bakit ginagawa mo ito para sa mga tao? At bakit mag-isa mo itong ginagawa? Pumipila sa iyo ang mga tao mula umaga hanggang gabi." Sumagot si Moises, "Ginagawa ko po ito dahil lumalapit ang mga tao sa akin para malaman ang kalooban ng Diyos. Kung may pagtatalo ang mga tao, dinadala nila ito sa akin at ako ang nagdidesisyon kung sino sa kanila ang tama at tinuturuan ko sila ng mga tuntunin at utos ng Diyos." Sinabi ni Jethro, "Hindi tama ang pamamaraan mong ito. Pinapahirapan mo lang ang sarili mo at ang mga taong ito. Napakahirap nito kung ikaw lang. Makinig ka sa akin at papayuhan kita. At sana'y samahan ka ng Diyos. Ipagpatuloy mo ang ginagawa mong paglapit sa Diyos para sa mga tao. Dalhin mo ang mga kaso nila sa Kanya. Ipagpatuloy mo rin ang pagtuturo mo sa kanila ng mga tuntunin at utos ng Diyos. Turuan mo sila kung paano mamuhay at kung ano ang gagawin nila. Pero pumili ka ng mga taong tutulong sa iyo. Dapat mayroon silang kakayahan sa paghuhukom. May takot sa Diyos, mapagkakatiwalaan, at hindi tumatanggap ng suhol. Gawin mo silang mga hukom ng grupo na binubuo ng 1,000, 150, at 10 tao. Maglilingkod sila bilang mga hukom sa lahat ng oras. Sila ang magpapasya sa simpleng mga kaso, pero dadalhin nila sa iyo ang mabibigat na kaso. Sa ganitong paraan, mapapagaan ang trabaho mo dahil matutulungan ka nila. Alam kong ito ang gusto ng Diyos na gawin mo, at kung susundin mo ito, hindi ka na mahihirapan, at makakauwi ang mga taong ito ng mapayapa." Sinunod ni Moises ang ipinayo sa kanya ng kanyang biyenan. Pumili siya sa mga Israelita ng mga taong may kakayahan sa paghuhukom.
at ginawa niya silang mga hukom ng grupo na binubuo ng 1,000, 100, at 10 tao. Naglingkod sila bilang mga palagi ang hukom ng mga tao. Sila ang nagpapasya sa mga simpleng kaso, pero kapag mabigat, dinadala nila ito kay Moises. Pagkatapos noon, pinayagan ni Moises ang kanyang biyanan na umuwi at bumalik sa sariling bayan. Sa bundok ng Sinai, 19. Umalis ang mga Israelita sa Refidim at pumunta sa ilang ng Sinai. Doon sa harap ng bundok sila nagkampo. 3 ito mula nang lisanin nila ang Ehipto. Umakyat si Moises sa bundok para makipagkita sa Diyos. Tinawag siya ng Panginoon doon sa bundok at sinabi, "Sabihin mo ito sa mga Israelita na mga lahi ni Jacob. Nakita niyo mismo kung ano ang ginawa ko sa mga Ehipto at kung paano ko kayo dinala rito sa akin, katulad ng pagdadala ng agila sa mga inakay niya sa pamamagitan ng kanyang pakpak. Kung lubos ninyo akong susundin at tutuparin ang aking kasunduan, pipiliin ko kayo sa lahat ng bansa para maging mga mamamayan ko. Akin ang buong mundo, pero magiging pinili ko kayong mamamayan at magiging isang kaharian ng mga paring maglilingkod sa akin. Sabihin mo ito sa mga Israelita." Kaya bumaba si Moises mula sa bundok at ipinatawag niya ang mga tagapamahala ng Israel at sinabi sa kanila ang sinabi ng Panginoon. At sabay-sabay na sumagot ang mga tao, "Susundin namin ang lahat ng sinabi ng Panginoon." At sinabi ni Moises sa Panginoon ang sagot ng mga tao. Sinabi ng Panginoon kay Moises, "Darating ako sa iyo sa pamamagitan ng makapal na ulap para marinig ng mga tao ang pakikipag-usap ko sa iyo at nang lagi silang magtiwala sa iyo." At sinabi ni Moises sa Panginoon ang sagot ng mga tao. At sinabi sa kanya ng Panginoon, "Puntahan mo ang mga tao at sabihin sa kanilang linisin ang sarili nila ngayon at bukas. Kailangang labhan nila ang kanilang mga damit. Siguraduhing handa sila sa 3rd araw. Dahil sa araw na iyon, ako, ang Panginoon, ay bababa sa bundok ng Sinai, nakitang-kita ng mga tao. Maglagay ka ng tanda sa paligid ng bundok, kung hanggang saan lamang tatayo ang mga tao. Sabihin mo sa kanila na huwag silang aakyat o lalapit sa bundok. Ang sinumang lalapit sa bundok ay papatayin, tao man o hayop. Kung gagawin niya ito, babatuhin siya o kaya naman ay papanain. Walang kamay na hihipo sa kanya. Makakaakyat lang ang mga tao sa bundok kapag pinatunog na ng matagal ang tambuli." Bumaba si Moises sa bundok at inutusan niya silang linisin ang mga sarili nila at nilabhan ng mga tao ang kanilang mga damit. Sinabi ni Moises sa kanila, "Ihanda ninyo ang mga sarili ninyo para sa 3rd araw. Huwag muna kayong makipagtalik sa inyong asawa. Kinaumagahan ng 3rd araw, kumulog at kumidlat, at may makapal na ulap na tumakip sa bundok at narinig ang malakas na tunog ng trumpeta. Nanginig sa takot ang lahat ng tao sa kampo." Pagkatapos, dinala ni Moises sa labas ng kampo ang mga tao para makipagkita sa Diyos at tumayo sila sa paanan ng bundok. Nabalot ng usok ang bundok ng Sinai dahil bumaba roon ang Panginoon sa anyo ng apoy. Pumaitaas ang usok kagaya ng usok na nanggaling sa hurno at nayanig ng malakas ang bundok. At lalo pang lumakas ang tunog ng trumpeta. Nagsalita si Moises at sinagot siya ng Panginoon sa pamamagitan ng kulog. Bumaba ang Panginoon sa ibabaw ng bundok ng Sinai at tinawag niya si Moises na umakyat sa ibabaw ng bundok. Kaya umakyat si Moises at sinabi sa kanya ng Panginoon, "Bumalik ka sa ibaba at balaan mo sila na huwag silang lalampas sa hangganan na inilagay sa paligid ng bundok para tingnan ako. Dahil kung gagawin nila ito, marami sa kanila ang mamamatay. Kahit na ang mga pari na palaging lumalapit sa presensya ko'y kailangang maglinis ng kanilang mga sarili, dahil kung hindi, parurusahan ko rin sila." Sinabi ni Moises sa Panginoon, "Paano po aakyat ang mga tao sa bundok? Gayong binigyan nyo na kami ng babala na ituring naming banal ang bundok at sinabihan nyo kaming
lagyan ng tanda ang paligid ng bundok kung hanggang saan lang kami tatayo. Sinabi sa kanya ng Panginoon, bumaba ka at dalhin si Aaron dito. Pero ang mga pari at ang mga tao ay hindi dapat pumunta rito sa akin para hindi ko sila parusahan. Kaya bumaba si Moises at sinabihan ang mga tao. Ang 10 utos. Ikadalawampung kabanata. Sinabi ng Panginoon, ako ang Panginoon na inyong Diyos na naglabas sa inyo sa Ehipto kung saan kayo inalipin. Huwag kayong sasamba sa ibang mga Diyos maliban sa akin. Huwag kayong gagawa ng mga Diyos-Diyosan na anyo ng anumang bagay sa langit o sa lupa o sa tubig. Huwag ninyo itong paglilingkuran o sasambahin. Dahil ako ang Panginoon na inyong Diyos, ay ayaw na may sinasamba kayong iba. Pinaparusahan ko ang mga nagkakasala sa akin, pati na ang mga anak hanggang sa ikatlo at ikaapat na henerasyon ng mga napopuot sa akin. Pero ipinapakita ko ang aking pagmamahal sa napakaraming henerasyon na nagmamahal sa akin at sumusunod sa mga utos ko. Huwag ninyong gagamitin ang pangalan ko sa walang kabuluhan. Ako ang Panginoon na inyong Diyos ang magpaparusa sa sino mang gagamit ng pangalan ko sa walang kabuluhan. Alalahanin ninyo ang araw ng pamamahinga at gawin ninyo itong natatanging araw para sa akin. Magtrabaho kayo sa loob ng 6 na araw, pero ang 7th araw, ang araw ng pamamahinga, ay italaga ninyo para sa akin, ang Panginoon na inyong Diyos. Huwag kayong magtatrabaho sa araw na iyon, pati ang inyong mga anak, mga alipin, mga hayop, o ang mga dayuhan na naninirahang kasama ninyo. Dahil sa loob ng 6 na araw, nilikha ko ang langit, ang lupa, ang dagat, at ang lahat ng naririto. Pero nagpahinga ako sa 7th araw. Kaya pinagpala ko ang araw ng pamamahinga at ginawa itong natatanging araw para sa akin. Igalang ninyo ang inyong ama't ina para mabuhay kayo ng matagal sa lupaing ibinibigay ko sa inyo. Huwag kayong papatay. Huwag kayong mangangalunya. Huwag kayong magnanakaw. Huwag kayong sasaksi ng hindi totoo sa inyong kapwa. Huwag ninyong pagnanasahan ang bahay ng inyong kapwa o ang kanyang asawa, mga alipin, mga hayop o alinmang pag-aari niya. Nang marinig ng mga tao ang kulog at ang tunog ng trumpeta at nang makita nila ang kidlat at ang bundok na umuusok, nanginig sila sa takot. Tumayo sila sa malayo at sinabi kay Moises, kayo na lang ang magsalita sa amin at makikinig kami. Huwag na po ang Diyos at baka mamatay kami. Kaya sinabi ni Moises sa mga tao, huwag kayong matakot dahil pumunta ang Panginoon dito para subukin kayo sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan at magkaroon kayo ng takot sa kanya at nang hindi kayo magkasala. Tumayo ang mga tao sa malayo habang si Moises ay lumalapit sa makapal na ulap kung saan naroon ang Diyos. Pagkatapos sinabi ng Panginoon kay Moises, sabihin mo ito sa mga Israelita, nakita ninyo na nakipag-usap ako sa inyo mula sa langit, kaya huwag kayong gagawa ng mga Diyos-Diyosang pilak o ginto para sambahin kasama ng pagsamba sa akin. Gumawa kayo ng altar na lupa para sa akin at gawin ninyo itong pag-aalayan ng inyong mga tupa, kambing at mga baka bilang handog na sinusunog at handog para sa mabuting relasyon. Gawin ninyo ito sa lugar na pinili ko para sambahin ako, at doon ay pupuntahan ko kayo at pagpapalain. Kung gagawa kayo ng altar na bato para sa akin, huwag ninyong tatapyasin. Dahil kung gagamitan ninyo ito ng sinsel, hindi na ito karapat dapat gamitin sa paghahandog sa akin. At huwag din kayong gagawa ng altar na may hagdan, dahil baka masilipan kayo sa pag-akyat ninyo. Ang pagtrato sa mga alipin. Ikadalawamput-isang kabanata. Sinabi ng Panginoon kay Moises, ito ang mga tuntuning ipapatupad mo sa mga Israelita. Kung bibili kayo ng mga aliping Hebreyo, maglilingkod siya sa inyo sa loob ng 6 na taon. Pero sa 7th taon,
lalaya siya sa pagkaalipin niya na walang babayaran. Kung binili niyo siya na wala pang asawa at sa katagalan ay nakapag-asawa, siya lang ang lalaya sa 7 taon. Pero kung may asawa siya nang bilhin ninyo, lalaya rin ang kanyang asawa kasama niya. Kung binigyan siya ng amo niya ng mapapangasawa at nagkaanak sila, lalaya siya sa 7 taon. Pero ang asawa at ang mga anak niya ay maiiwan sa kanyang amo. Pero kung sasabihin ng alipin na minamahal niya ang kanyang amo, ang asawa at mga anak niya, at hindi niya gustong lumaya, dadalhin siya ng amo niya sa presensya ng Diyos, doon sa may pintuan o hamba ng lugar na pinagsasambahan. Bubutasan ng amo niya ang isa sa tainga niya, at magiging alipin siya ng amo niya, magpakailanman. Kung ipagbibili ng isang tao ang anak niyang babae para gawing alipin, hindi siya lalaya sa 7 taon, kagaya ng lalaking alipin. Kung hindi masisiyahan ang amo niyang bumili sa kanya, pwede siyang tubusin ng pamilya niya dahil hindi pananagutan ng amo niya ang responsibilidad sa kanya. Pero hindi siya pwedeng ipagbili ng amo niya sa mga dayuhan. Kung ibibigay ng amo niya ang aliping ito sa kanyang anak bilang asawa, kailangan niyang ituring siya na anak niyang babae. Kung gagawin niyang asawa ang aliping at mag-aasawa pa siya ng iba pang babae, kailangang ipagpatuloy niya ang pagbibigay sa kanya ng mga pagkain at damit at ang pagsiping sa kanya. Kung hindi niya masusunod ang 3 bagay na ito, papayagan niyang lumaya ang babae ng walang bayad. Mga kautusan tungkol sa mga krimen. Ang sinumang makakasakit ng tao at mapatay ito, papatayin din siya. Pero kung hindi niya ito sinadya at pinayagan ko itong mangyari, makakatakas siya sa lugar na ituturo ko sa kanya. Pero kung sinadya niya at plinano ang pagpatay, patayin niyo siya kahit na lumapit pa siya sa altar ko. Ang sinumang mananakit sa kanyang ama o ina ay papatayin. Ang sinumang dudukot sa isang tao ay papatayin, kahit na ipinagbili na niya o hindi ang kanyang dinukot. Ang sinumang lumapastangan sa kanyang ama at ina ay papatayin. Halimbawang nag-away ang 2 tao, sinuntok o binato ang kanyang kaaway at siya'y nabalda at hindi na makabangon pero hindi namatay. Ngunit kung sa bandang huli, makabangon at makalakad ang napilay, kahit na nakabaston pa siya, ang taong nanakit sa kanya'y hindi dapat parusahan. Pero kailangang magbayad ang tao sa kanya sa nasayang na panahon at kailangan siyang alagaan ang taong nanakit hanggang sa gumaling siya. Kapag hinagupit ng tungkod ng sino man ang kanyang alipin, lalaki man o babae, at agad itong namatay, parurusahan siya. Pero kung makakabangon ang alipin pagkalipas ng 1 o 2 araw, hindi siya parurusahan dahil pagmamay-ari niya ang alipin. Kung may nag-aaway at nasaktan ng 1 buntis at napaanak ito nang wala pa sa oras pero walang masamang nangyari sa kanya, pagbabayarin ang nakasakit ayon sa halagang hinihingi ng asawa at pinayagan ng hukom. Pero kung malubha ang nangyari sa babae, parurusahan ang responsable katulad ng nangyari sa babae. Kung namatay ang babae, papatayin din siya. Kung mabulag ang babae, bubulagin din siya. Kung mabungi ang ngipin nito, bubungiin din siya. Kung nabali ang kamay o paa, babaliin din ang kanyang kamay o paa. Kung napaso, papasuin din siya. Kung nasugatan, susugatan din siya. Kung nagalusan, gagalusan din siya. Kung sinuntok ng amo ang kanyang aliping lalaki o babae sa mata at nabulag ito, palalayain niya ito sa pagkaalipin bilang bayad sa mata na binulag niya. Kung nabungi niya ang ngipin ng kanyang aliping lalaki o babae, palalayain din niya ito sa pagkaalipin bilang bayad sa ngiping nabungi. Kung ang toro ay nakasuwag ng lalaki o babae at namatay siya, kailangang batuhin ang toro hanggang sa mamatay at huwag kakainin ang karne nito. Pero walang pananagutan dito ang may-ari ng toro. Pero kung nasanay ng manuwag ng tao ang toro at binigyan na ng babala ang may-ari tungkol dito, pero hindi niya ito ikinulong at nakapatay ito ng tao,
kailangang batuhin ito hanggang sa mamatay at papatayin din ang may-ari. Pero kung pagbabayarin ang may-ari para mabuhay siya, kailangang bayaran niya ng buo ang halagang hinihingi sa kanya. Ganito rin ang tuntunin kung nakasuwag ang toro ng bata, lalaki man o babae. Kung nakasuwag ang toro ng alipin, lalaki man o babae, kailangang magbayad ang may-ari nito ng 30 pirasong pilak sa amo ng alipin at kailangang batuhin ang toro. Kung may taong nagtanggal ng takip ng balon o taong naghukay ng balon at hindi niya ito tinakpan at may nahulog na baka o asno sa balong iyon, dapat magbayad ang may-ari ng balon sa may-ari ng hayop at magiging kanya na ang hayop. Kung makapatay ang toro ng kapwa toro, ipagbibili ng parehong may-ari ang buhay na toro at hahatiin ang pinagbilhan nito. Hahatiin din nila ang karne ng namatay na toro. Pero kung nasanay ng manuwag ang torong nakapatay at hindi ito ikinulong ng may-ari, magbabayad ang may-ari ng isang toro kapalit ng namatay at magiging kanya na ang namatay na toro. Mga kautusan tungkol sa mga ari-arian. 22 kabanata. Kung nagnakaw ang isang tao ng baka o tupa at kinatay niya ito o ipinagbili, kailangang magbayad siya. Sa isang bakang ninakaw niya, magbabayad siya ng 5 baka. At sa isang tupang ninakaw niya, magbabayad siya ng 4 tupa. Kung nahuli siya sa gabi na aktong nagnanakaw at napatay siya, walang pananagutan ang nakapatay sa kanya. Pero kung nangyari ito sa araw, may pananagutan ang nakapatay sa magnanakaw. Ang magnanakaw na nahuli ay dapat magbayad sa ninakaw niya. Kung wala siyang maibabayad, ipagbibili siya bilang alipin at ang pinagbilhan ang ibabayad sa ninakaw niya. Kung ang baka o asno o tupa na ninakaw niya ay nasa kanya pa, babayaran niya ito ng doble. Kung nanginain ang mga hayop sa taniman ng iba, kailangang bayaran ng may-ari ng pinakamagandang ani ng kanyang bukid o kaya ng kanyang ubasan ang nakaing mga pananim. Kung may nagsiga at kumalat ang apoy sa mga damo hanggang sa taniman ng ibang tao, kailangang bayaran ng nagsiga ang mga pananim na nasira. Kung nagpatago ang isang tao ng pera o kahit anong bagay sa bahay ng kapitbahay niya at ninakaw ito, kung mahuhuli ang nagnakaw, kailangang magbayad siya ng doble. Pero kung hindi nahuli ang magnanakaw, haharap sa presensya ng Diyos ang pinagpataguan para malaman kung kinuha niya o hindi ang ipinatago sa kanya. Kung may 2 taong nagtatalo tungkol sa kung sino sa kanila ang may-ari ng isang pag-aari kagaya ng baka, asno, tupa, damit o kahit anong bagay, dapat nilang dalhin ang kaso nila sa presensya ng Diyos. Ang taong nagkasala ayon sa desisyon ng Diyos ay magbabayad ng doble sa totoong may-ari. Kung pinaaalagaan ng isang tao ang kanyang baka, asno, tupa o kahit anong hayop sa kanyang kapwa at namatay ito o nasugatan o nawala ng walang nakakita, dapat pumunta ang nag-alaga sa presensya ng Panginoon at susumpang wala siyang nalalaman tungkol sa nangyari. Dapat itong paniwalaan ng may-ari at hindi na siya pagbabayarin. Pero kung ninakaw ang hayop, dapat magbayad ang nag-alaga sa may-ari. Kung napatay ng mabangis na hayop ang hayop, kailangang dalhin niya ang natirang parte ng hayop bilang patunay at hindi na niya ito kailangang bayaran. Kung may nanghiram ng hayop sa kanyang kapwa at nasugatan ito o namatay, at wala ang may-ari ng mangyari ito, dapat itong bayaran ng nanghiram. Pero kung nariyan ang may-ari ng mangyari ito, hindi dapat magbayad ang nanghiram. Kung nirentahan ang hayop, ang perang ibinayad sa renta ang ibabayad sa nasugatan o namatay na hayop. Ang iba pang mga kautusan. Kung linlangin ng isang lalaki ang dalagang malapit ng ikasal at sumiping siya sa kanya, dapat magbayad ang lalaki sa pamilya ng dalaga ng dote at magiging asawa niya ang dalaga. Kung hindi pumayag ang ama ng dalaga
na ibigay ang kanyang anak na maging asawa ng nasabing lalaki, magbabayad pa rin ang lalaki ng dote. Patayin ninyo ang mga mangkukulam. Ang sino mang makikipagtalik sa hayop ay papatayin. Ang sino mang maghahandog sa ibang Diyos, maliban sa akin, ay kailangang patayin. Huwag ninyong pagmamalupitan ang mga dayuhan, dahil mga dayuhan din kayo noon sa Ehipto. Huwag ninyong aapihin ang mga biyuda at mga ulila. Kung gagawin ninyo ito at humingi sila ng tulong sa akin, siguradong tutulungan ko sila. Talagang magagalit ako sa inyo at papatayin ko kayo sa labanan. Mabibiyuda ang inyong mga asawa at mauulila ang inyong mga anak. Kung magpapahiram kayo ng pera sa sinuman sa mamamayan kong mahihirap na naninirahang kasama ninyo, huwag ninyong tutubuan gaya ng ginagawa ng mga nagpapahiram ng pera. Kung kukunin ninyo ang balabal ng kapwa ninyo bilang garantiya na magbabayad siya ng utang sa iyo, isauli mo ito sa kanya bago lumubog ang araw. Sapagkat ito lang ang pangtakip niya sa kanyang katawan kapag natutulog siya sa gabi. Kung hihingi siya ng tulong sa akin, tutulungan ko siya dahil maawain ako. Huwag ninyong lalapastanganin ng Diyos at susumpain ang inyong pinuno. Huwag ninyong kalilimutan ang paghahandog sa akin mula sa inyong mga ani, alak at mga langis. Italaga rin ninyo sa akin ang inyong mga panganay na lalaki at ang panganay na mga baka at tupa. Dapat maiwan sa ina ang bagong panganak na baka at tupa sa loob ng 7 araw. Sa 8th araw, maaari na itong ihandog sa akin. Kayo ang pinili kong mamamayan, kaya hindi kayo kakain ng karne ng kahit anong hayop na pinatay ng mababangis na hayop. Ipakain ninyo ito sa mga aso. Hustisya at Katarungan, 23rd Kabanata. Huwag kayong magbabalita ng kasinungalingan. Huwag kayong magsisinungaling para tumulong sa isang taong masama. Huwag kayong makikiisa sa karamihan sa paggawa ng masama. Kung sasaksi kayo sa isang kaso, huwag niyong babaluktutin ang hustisya para lang masunod ang opinyon ng karamihan. Huwag ninyong papaboran ang kaso ng mga mahihirap dahil lang sa kanilang kalagayan. Kung makita ninyong nakawala ang baka o asno ng inyong kaaway, kailangang isauli ninyo ito sa kanya. Kung makita ninyong natumba ang asno ng inyong kaaway dahil sa bigat ng karga nito, huwag niyo itong pabayaan, kundi tulungan itong makatayo. Siguraduhin ninyong mabibigyan ng hustisya ang mga mahihirap sa kaso nila. Huwag kayong magbibintang sa iba nang walang katotohanan. Huwag ninyong papatayin ang mga inosenteng tao dahil parurusahan ko ang sino mang gagawa nito. Huwag kayong tatanggap ng suhol dahil bumubulag ito sa tao sa katotohanan at hindi nabibigyan ng hustisya ang mga inosente. Huwag ninyong pagmamalupitan ang mga dayuhan dahil kayo mismo ang nakakaalam ng damdamin ng isang dayuhan, dahil mga dayuhan din kayo noon sa Ehipto. Ang araw at taon ng pamamahinga. Sa loob ng 6 taon, makakapagtanim kayo at makakapag-ani sa lupa ninyo. Pero sa 7th taon, huwag nyo itong tataniman. Kung may tutubong pananim sa lupa ninyo, pabayaan ninyo ang mahihirap na makakuha ng mga pananim para kainin. At kung may matira, ipakain na lang ninyo sa mga hayop. Ganito rin ang gagawin ninyo sa mga ubasan at taniman ng ulibo. Magtrabaho kayo sa loob ng 6 araw, pero huwag kayo magtatrabaho sa 7th araw para makapagpahinga kayo, ang mga baka at asno ninyo, ang mga alipin ninyo at ang mga dayuhan na naninirahang kasama ninyo. Sundin ninyong mabuti lahat ng sinabi ko sa inyo. Huwag kayong mananalangin sa ibang Diyos o babanggit ng pangalan nila. Ang 3 pista bawat taon. Magdiwang kayo ng 3 pista bawat taon para sa karangalan ko. Ipagdiwang ninyo ang pista ng tinapay na walang pampaalsa, kagaya ng iniutos ko sa inyo. Kumain kayo ng tinapay na walang pampaalsa
sa loob ng 7 araw. Gawin ninyo ito sa itinakdang panahon sa buwan ng Abib, dahil ito ang buwan na lumabas kayo ng Ehipto. Ang bawat isa sa inyo ay dapat magdala sa akin ng handog sa panahong iyon. Ipagdiwang din ninyo ang pista ng pag-aani sa pamamagitan ng pagdadala ng mga unang ani ng inyong bukid. Ipagdiwang din ninyo ang pista ng huling pag-ani sa katapusan ng taon, kapag titipunin na ninyo ang mga ani sa mga bukid ninyo. Dapat dumalo ang kalalakihan ninyo sa 3 pistang ito bawat taon sa pagsamba sa akin ang inyong Panginoong Diyos. Huwag kayong maghahandog ng dugo sa akin at ng kahit anong may pampaalsa. Huwag kayong magtitira para sa kinaumagahan ng taba ng hayop na inyong inihandog sa akin sa pista. Dalhin ninyo sa templo ng Panginoon na inyong Diyos ang pinakamagandang bahagi ng una ninyong ani. Huwag ninyong lulutuin ang batang kambing na hindi pa naaawat sa kanyang ina. Ngayon, isinugo ko ang anghel para bantayan at gabayan kayo sa lugar na inihanda ko para sa inyo. Makinig kayo sa kanya at sundin ang sinasabi niya. Huwag kayong magre-rebelde sa kanya, dahil ang lahat ng ginagawa niya ay ginagawa niya sa aking pangalan. At hindi niya pababayaang magpatuloy kayo sa mga kasalanan ninyo. Kung makikinig lang kayo ng mabuti sa sinasabi niya at gagawin ang lahat ng sinasabi ko, lalabanan ko ang inyong mga kaaway. Pangungunahan kayo ng aking anghel at dadalhin kayo sa lupain ng mga Amoreyo, Heteyo, Perezeyo, Kananeyo, Hiveyo at Jebuseyo, at lilipulin ko sila. Huwag kayong sasamba o maglilingkod sa mga diyos-diyosa nila o tutularan ang mga ginagawa nila. Durugin ninyo ang kanilang mga diyos-diyosan at gibain ang mga alaalang bato nila. Sambahin ninyo ako, ang Panginoon na inyong Diyos, at bibigyan ko kayo ng masaganang pagkain at tubig. Pagagalingin ko ang inyong mga karamdaman, at walang babaeng makukunan at walang magiging baog sa inyong lupain, at pahahabain ko ang inyong buhay. Tatakutin ko at lilituhin ang mga kaaway na makakaharap ninyo, at tatakas sila. Magpapadala ako ng mga putakting mangunguna sa inyo, at itataboy nila ang mga Hiveyo, Kananeyo at Heteyo. Pero hindi ko sila itataboy sa loob lang ng 1 taon, para hindi mapabayaan ng lupain at nang mapigilan ang pagdami roon ng mga hayop sa gubat. Unti-unti ko silang itataboy hanggang sa dumami na kayo at kaya na ninyong angkinin ang lupain. Sisiguraduhin ko na ang hangganan ng lupain ninyo ay magsisimula sa dagat na pula hanggang sa dagat ng Mediteraneo at mula sa disyerto sa timog hanggang sa ilog ng Euphrates. Ibibigay ko sa inyo ang mga nakatira sa lupaing iyon at itataboy niyo sila. Huwag kayong gagawa ng kasunduan sa kanila o sa mga diyos-diyosa nila. Huwag niyo silang pabayaang manirahan sa inyong lupain, dahil baka sila pa ang magtulak sa inyo na magkasala laban sa akin. Kung sasamba kayo sa mga diyos-diyosa nila, magiging bitag ito sa inyo. Tinanggap ng mga Israelita ang kasunduan ng Panginoon. 24 na kabanata. Sinabi ng Panginoon kay Moises, "Umakyat ka rito sa akin at isama mo sina Aaron, Nadab, Abihu, at ang 70 tagapamahala ng Israel. Sa malayo mo sila pasambahin sa akin. Ikaw lang, Moises, ang makakalapit sa akin. Ang iba'y hindi na maaaring makalapit sa akin. Hindi dapat umakyat dito ang mga tao kasama mo." Nang sinabi ni Moises sa mga tao ang lahat ng itinuro at iniutos ng Panginoon, sabay-sabay silang sumagot, "Susundin namin ang lahat ng sinabi ng Panginoon." At isinulat ni Moises ang lahat ng sinabi ng Panginoon. Kinaumagahan, bumangon si Moises at nagpatayo ng altar sa may paanan ng bundok, at naglagay siya ng 12 haliging bato na kumakatawan sa 12 lahi ng Israel. Pagkatapos, inutusan niya ang mga kabataang lalaki na mag-alay sa Panginoon ng mga handog na sinusunog, at mag-alay din ng mga toro bilang handog para sa mabuting relasyon sa Panginoon. Kinuha ni Moises ang kalahati ng dugo at inilagay ito sa mga mangkok
at iwinisik sa altar ang kalahati. Kinuha rin niya ang aklat ng kasunduan at binasa ito sa mga tao. At sumagot ang mga tao, "Susundin namin ang lahat ng sinabi ng Panginoon. Susundin namin siya." Pagkatapos kinuha niya ang dugo sa mga mangkok at iwinisik ito sa mga tao at sinabi, "Ito ang dugo na nagpapatibay sa kasunduan na ginawa ng Panginoon sa inyo nang ibigay niya ang mga utos na ito. Pumunta paakyat sa bundok sina Moises, Aaron, Nadab, Abihu at 70 tagapamahala ng Israel at nakita nila ang Diyos ng Israel. Sa paanan niya ay may parang daan na gawa sa batong safiro na kasinglinaw ng langit. Kahit nakita na ng mga pinuno ang Diyos, hindi sila pinatay ng Diyos. Kumain pa sila at uminom doon sa kanyang presensya. Sinabi ng Panginoon kay Moises, "Pumunta ka rito sa akin sa itaas ng bundok at maghintay. Dahil ibibigay ko sa iyo ang malalapad na batong sinulatan ko ng mga kautusan at batas ko para ituro sa mga tao." Kaya umakyat si Moises sa bundok kasama ang lingkod niyang si Josue. Bago sila umakyat, sinabi ni Moises sa mga tagapamahala ng Israel, "Hintayin niyo kami rito hanggang sa makabalik kami. Maiiwan dito sina Aaron at Hur, at kung may problema kayo, lumapit lang kayo sa kanila." Pagdating ni Moises sa itaas ng bundok, natakpan ng ulap ang bundok at bumaba ang makapangyarihang presensya ng Panginoon sa bundok ng Sinai. At sa loob ng 6 na araw, natakpan ng ulap ang bundok. Sa 7th araw, tinawag ng Panginoon si Moises mula sa ulap. Kaya pumasok si Moises sa ulap habang papaakyat pa siya sa bundok. Nagpaiwan siya roon sa loob ng 40 araw at 40 gabi. Para sa mga Israelitang nasa ibaba, parang apoy na naglalagablab ang makapangyarihang presensya ng Panginoon sa tuktok ng bundok. Mga handog para sa toldang tipanan. 25th Kabanata. Sinabi ng Panginoon kay Moises, "Sabihin mo sa mga Israelita na maghandog sila sa akin. Ikaw ang tumanggap ng kanilang mga handog na gusto nilang ialay sa akin. Ito ang mga handog na tatanggapin mo mula sa kanila: ginto, pilak, tanso, lanang kulay asud, ube at pula, manipis na telang linen, tela na gawa sa balahibo ng kambing, balat ng lalaking tupa na kinulaya ng pula, magandang klase ng balat, kahoy na akasya, langis ng olibo para sa ilaw, mga sangkap sa langis na pamahid at pabango sa insenso, batong onyx at iba pang mamahaling bato na ilalagay sa espesyal na damit ng punong pari at sa bulsa sa dibdib nito. Ipagawa mo sa mga mamamayan ng Israel ang toldang sambahan para sa akin, kung saan titira akong kasama nila. Ipagawa mo ang toldang sambahan at ang mga kagamitan dito ayon sa eksaktong tuntunin na sinabi ko sa iyo. Ang kahon ng kasunduan. Magpagawa ka ng kahon na yari sa akasya. Mga 45 pulgada ang haba, 27 pulgada ang lapad, at 27 pulgada rin ang taas. Balutan ninyo ito ng purong ginto sa loob at labas, at palagyan ng hinulmang ginto ang paligid nito. Maghulma ka ng 4 na argolyang ginto, at ikabit ito sa 4 na paa nito, 2 sa bawat gilid. Magpagawa ka rin ng tukod na akasya at balutan ito ng ginto. Isuot mo ang tukod sa mga argolyang ginto sa bawat gilid ng kahon para mabuhat ang kahon sa pamamagitan ng mga tukod. Huwag ninyong tatanggalin ang argolyang ginto sa tukod ng kahon. Pagkatapos ipasok mo sa kahon ang malapad na bato na ibinigay ko sa iyo, kung saan nakasulat ang aking mga utos. Pagawan mo ng takip na purong ginto ang kahon, na 45 pulgada ang haba at 27 pulgada ang lapad. Magpagawa ka rin ng 2 gintong kerubin. Ilalagay ito sa 2 dulo ng takip ng kahon. Kailangan nakalukob ang pakpak ng mga kerubin sa ibabaw ng takip para maliliman nila ito. At kailangan magkaharap silang 2 na nakatingin sa takip.
ilagay mo sa kahon ng malapad na bato na ibinigay ko sa iyo, kung saan nakasulat ang mga utos ko, at pagkatapos ay takpan mo ang kahon. Makikipagkita ako sa iyo roon sa gitna ng dalawang kerubin na nasa ibabaw ng kahon, at ibibigay ko sa iyo ang lahat ng utos para sa mga mamamayan ng Israel. Ang mesa na pinaglalagyan ng tinapay. Magpagawa ka rin ng mesang akasya na may sukat na 36 na pulgada ang haba, 18 pulgada ang lapad, at 27 pulgada ang taas. Balutan mo ito ng purong ginto at lagyan ng hinulmang ginto ang mga paligid nito. Palagyan nyo rin ito ng sinepa sa bawat gilid, 4 pulgada ang lapad, at palagyan ng hinulmang ginto ang sinepa. Magpagawa ka rin ng 4 na argolyang ginto at ikabit sa 4 na sulok ng mesa, malapit sa sinepa. Dito ninyo ipasok ang mga tukod na pambuhat sa mesa. Dapat ay akasya ang tukod at nababalutan ng ginto. Magpagawa ka rin ng mga pinggan, tasa, banga at mga mangkok na gagamitin para sa handog na inumin. Kailangang purong ginto ang mga ito. At kailangang palaging lagyan ng tinapay na inihahandog sa aking presensya ang mesang ito. Ang lalagyan ng ilaw. Magpagawa ka rin ng lalagyan ng ilaw na purong ginto ang paa, katawan, at mga palamuting hugis bulaklak, na ang iba'y buko pa lang at ang iba'y nakabuka na. Ang palamuting ito ay dapat kasama ng gagawin ang katawan ng lalagyan ng ilaw. Ang lalagyan ng ilaw ay may 6 na sanga, tigtatatlo sa bawat gilid. Ang bawat sanga ay may 3 lalagyan na hugis bulaklak ng almendro. Ang katawan ng lalagyan ng ilaw ay may 4 na palamuting hugis bulaklak ng almendro, na ang iba'y buko pa at ang iba'y nakabuka na. May 1 hugis bulaklak sa ilalim ng bawat pares ng 6 na sanga. Ang mga palamuting bulaklak at ang mga sanga ay 1 piraso lamang ng hinulma ang lalagyan ng ilaw. Magpagawa ka ng 7 ilawan at ilagay sa lalagyan nito para mailawan ang lugar sa harapan nito. Ang mga panggupit ng mitsa ng ilaw at mga pansahod ng abo ng ilaw ay dapat purong ginto rin. Ang kailangan mo sa pagpapagawa ng lalagyan ng ilaw at sa lahat ng kagamitan nito ay 35 kilo ng purong ginto. Siguraduhin mong ipapagawa mo ang lahat ng ito ayon sa planong ipinakita ko sa iyo rito sa bundok. Ang Toldang Sambahan, 26 na kabanata. Magpagawa ka ng toldang sambahan. Ito ang mga gagamitin sa paggawa nito: 10 piraso ng pinong telang linen na may lanang kulay asul, ube at pula, at paburdahan ito ng kerubin sa mahuhusay na mambuburda. Kailangang magkakasukat ang bawat tela na may habang 42 talampakan at may lapad na 6 na talampakan. Pagdugtong-dugtongin ninyo ito ng tigli-5, at pagawan mo ng parang singsing na telang asul ang bawat gilid ng pinagdugtong na mga tela, at tigli-50 na parang singsing na tela sa bawat dulo, at kailangan magkatapat sa isa't isa. Magpagawa ka ng 50 kawit na ginto para mapagkabit ang parang mga singsing na tela sa 2 pinagsamang tela. Sa pamamagitan nito magagawa ang toldang sambahan. Pagawan mo ng talokbong ang tolda. 11 pirasong tela na gawa sa balahibo ng kambing ang gagamitin sa paggawa nito. Kailangang may haba na 45 talampakan ang bawat tela at 6 na talampakan ang lapad. Pagdugtong-dugtungin mo ang 5 tela at ganoon din ang gawin sa natirang 6. Ang 6 naman ay tutupiin at ilalagay sa harap ng tolda. Palagyan mo rin ito ng 50 parang singsing na tela ang bawat gilid ng pinagdugtong na mga tela. At ikabit dito ang 50 tansong kawit. Ilaylay mo sa likod ng tolda ang kalahati ng sobrang tela. At ilaylay din sa bawat gilid ang 1/2 talampakan ng tela na sobra sa pangtalukbong ng tolda. Ang ibabaw ng talukbong ng tolda ay papatungan ng balat ng lalaking tupa na kinulayan ng pula, at papatungan din ng magandang klase ng balat. Dapat ang balangkas ng tolda ay tablang akasya.
Ang haba ng bawat tabla ay 15 talampakan at ang lapad ay 2 talampakan. Ang bawat tabla ay nilagyan ng 2 mitsa para maidugtong ito sa isa pang tabla. Ganito ang ginawa nila sa bawat tabla. Ang 20 sa mga tablang ito ay gagamitin sa pagtatayo ng tolda sa timog na bahagi. Ang mga tablang ito ay isinuksok sa 40 pundasyong pila, 2 pundasyon sa bawat tabla. Ang hilagang bahagi ng tolda ay gagamitan din ng 20 tabla at isinuksok din sa 40 pundasyong pila, 2 pundasyon sa bawat tabla. Ang bandang kanlurang bahagi naman ng tolda ay ginamitan nila ng 6 na tabla at 2 tabla sa mga gilid nito. Pagdugtungin ang mga tabla sa mga sulok mula sa ilalim hanggang sa itaas. Kailangan ganito rin ang gawin sa 2 tabla sa mga gilid. Kaya may 8 tabla sa bahaging ito ng tolda at nakasuksok ito sa 16 na pundasyong pila, 2 pundasyon sa bawat tabla. Magpagawa ka rin ng mga akasyang biga, 5 para sa bahaging hilaga ng tolda, 5 rin sa bahaging timog, at 5 pa rin sa bahaging kanluran sa likod ng tolda. Ang biga sa gitna ng balangkas ay manggagaling sa dulo ng tolda, papunta sa kabilang dulo. Pabalutan ng ginto ang mga tabla at palagyan ng mga argolyang ginto na pagsusuotan ng mga biga. Pabalutan din ng ginto ang mga biga. Kailangang ipatayo mo ang toldang sambahan ayon sa planong sinabi ko sa iyo rito sa bundok. Magpagawa ka rin ng kurtina na gawa sa pinong telang linen na may lanang kulay asul, ube at pula, at paburdahan mo ito ng kerubin. Ipakabit ito sa mga kawit na ginto sa 4 na haliging akasya na nababalutan ng ginto. Ang 4 na haliging ito ay nakasuksok sa 4 na pundasyong pilak. Kapag nakabit na ang kurtina sa mga kawit, ilagay sa likod nito ang kahon ng kasunduan. Ang kurtina ang maghihiwalay sa banal na lugar at sa pinakabanal na lugar. Ang kahon ng kasunduan ay dapat ilagay sa pinakabanal na lugar at dapat may takip ito. Ilagay ang mesa sa labas ng pinakabanal na lugar, sa hilagang bahagi ng tolda. At sa bandang timog, ilagay sa tapat ng mesa ang lalagyan ng ilaw. Magpagawa ka ng isa pang kurtina para sa pintuan ng toldang sambahan. Pinong telang linen rin ito na binordahan gamit ang lanang kulay asul, ube at pula. At napakaganda ng pagkakaburda nito. Pagkatapos, ipakabit ito sa mga kawit na ginto sa 5 haliging akasya na nababalutan ng ginto. Ang 5 haliging ito ay nakasuksok sa 5 pundasyong tanso. Ang altar na pagsusunugan ng handog. 27 kabanata. Magpagawa ka ng altar na gawa sa akasya. 7 kalahating talampakan ang haba. 7 kalahating talampakan din ang lapad. At 4 kalahating talampakan ang taas. Palagyan ito ng parang mga sungay sa 4 na sulok, nakasama ng ginawa ng gawin ang altar. Pabalutan ng tanso ang altar. Ang lahat ng kagamitan ng altar ay kailangang gawa sa tanso. Ang mga lalagyan ng abo, pala, mangkok, malalaking tinidor para sa karne, at mga lalagyan ng baga. Magpagawa ka rin ng parilyang tanso para sa altar, at lagyan ito ng argolyang tanso sa bawat sulok. Pagkatapos ilagay mo ito sa ilalim ng altar, sa patungan nito sa bandang gitna ng altar. Magpagawa ka rin ng tukod na pambuhat sa altar. Kailangang galing ito sa kahoy na akasya at nababalutan ng tanso. Ipasok ang tukod sa argolya sa bawat gilid ng altar para mabuhat ang altar. Ang ipapagawa mong altar ay tabla at dapat bakante sa loob. Ipagawa ito ayon sa planong sinabi ko sa iyo roon sa bundok. Ang bakuran ng toldang sambahan. Palagyan ng bakuran ang toldang sambahan at palibutan ito ng kurtina na gawa sa pinong telang linen. Ang haba ng kurtina sa bandang timog ay 150 talampakan. Ikabit ang kurtina sa 20 haliging tanso na nakasuksok sa 20 pundasyong tanso. Ang pagkakabitan ng kurtina ay ang mga kawit na pilak na nakakabit sa baras na pilak sa mga haligi.
Ang kurtina sa bandang hilaga ay 150 talampakan din ang haba. Ikabit din ito sa 20 haliging tanso na nakasuksok sa 20 pundasyong tanso. Ang pagkakabitan ng mga kurtina ay ang mga kawit na pilak na nakakabit sa mga baras na pilak sa mga haligi. Ang kurtina sa bandang kanluran ay may sukat na 75 talampakan ang haba at nakakabit ito sa 10 haligi na nakasuksok sa 10 pundasyon. Ang kurtina sa bandang silangan ay 75 talampakan ang haba. Ang pintuan ng bakuran ay nasa silangan at may mga kurtina rin ito sa gilid. Ang kurtina sa kanan ay 22 at kalahating talampakan ang haba at nakakabit sa 3 haligi na nakasuksok sa 3 pundasyon. Ang kurtina sa kaliwa ay 22 at kalahating talampakan ang haba at nakakabit din ito sa 3 haligi na nakasuksok sa 3 pundasyon. Ang pintuan ng bakuran ay palagyan mo ng kurtina na 30 talampakan ang haba. Kailangang gawa ang kurtina mula sa pinong telang linen na may lanang kulay asul, ube at pula. Kailangang napakaganda ng pagkakaburda nito. Pagkatapos isabit ang kurtina sa 4 na haligi na nakasuksok sa 4 na pundasyon. Kailangang may kawit at baras na pilak ang lahat ng haligi sa palibot ng bakuran. At kailangan ding may mga tansong pundasyon. Ang buong sukat ng bakuran ay 150 talampakan ang haba at 75 talampakan ang lapad. Napapalibutan ito ng kurtinang pinong telang linen na 7 kalahating talampakan ang taas. Ang mga haligi nito ay nakasuksok sa mga pundasyong tanso. Kailangang purong tanso ang lahat ng kagamitan sa toldang sambahan, pati na ang lahat ng tulos ng tolda at sa bakuran nito. Ang pangangalaga sa ilawan ng toldang sambahan. Utusan mo ang mga Israelita na dalhan kanila ng purong langis na mula sa pinigang olibo para sa mga ilaw ng tolda, para tuloy-tuloy ang pag-ilaw nito. Ilagay ang lalagyan ng ilaw sa labas ng kurtina na tumatakip sa kahon ng kasunduan. Si Aaron at ang mga anak niyang lalaki ang mag-aasikaso sa mga ilaw sa toldang tipanan. Sisindihan nila ito sa aking presensya araw at gabi. Ang tuntuning ito'y dapat sundin ng mga Israelita at ng susunod pa nilang mga henerasyon. Ang mga damit ng mga pari. 28 kabanata. Ibukod mo sa mga tao si Aaron at ang mga anak niyang lalaki na sina Nadab, Abihu, Eleazar at Itamar para makapaglingkod sila sa akin bilang mga pari. Magpatahi ka ng banal na damit para sa kapatid mong si Aaron para maparangalan siya. Sabihin mo sa lahat ng mahuhusay na mananahi na binigyan ko ng kakayahang manahi na itahi nila ng damit si Aaron na magbubukod sa kanya sa mga tao para makapaglingkod siya sa akin bilang pari. Ito ang mga damit na tatahiin nila: ang bulsa na nasa dibdib, ang espesyal na damit, ang damit panlabas, ang damit panloob na binurtahan, ang turban at ang sinturon. Itatahi rin nila ng banal na mga damit ang mga anak na lalaki ni Aaron para makapaglingkod sila sa akin bilang mga pari. Kailangan na pinong telang linen na may lanang kulay ginto, asul, ube at pula ang gagamitin nilang tela. Ang espesyal na damit ng mga pari. Ang espesyal na damit ng mga pari ay kailangan na pinong telang linen na may lanang kulay ginto, asul, kulay ube at pula. Kailangang napakaganda ng pagkakaburda nito. May 2 parte ito, likod at harapan, at pinagdudugtong ng 2 tirante sa may balikat. Ang sinturon nito ay gawa sa pinong telang linen na binurdahan ng gintong sinulid at lanang kulay asul, ube at pula. Magpakuha ka ng 2 batong onyx at iukit mo rito ang mga pangalan ng mga anak na lalaki ni Jacob. Dapat sunod-sunod ang paglalagay ng mga pangalan ayon sa kanilang kapanganakan at 6 na pangalan ang ilalagay sa bawat bato. Dapat iukit ito kagaya ng pag-ukit ng platero sa pantatak. Pagkatapos, ilagay ang bato sa balangkas na ginto
at ikabit ito sa tirante ng espesyal na damit bilang mga alaalang bato nila para sa mga lahi ng Israel. Sa pamamagitan nito, palaging madadala ni Aaron ang pangalan nila sa presensya ko at aalalahanin ko sila. Ang balangkas na ginto ay palagyan mo ng 2 malakwintas na tali na purong ginto para maikabit sa may balikat ng damit. Ang bulsa na nasa dibdib. Magpagawa ka ng bulsa sa dibdib na ginagamit sa pag-alam ng kalooban ng Panginoon. Kailangang maganda ang pagkakagawa nito. At ang tela nito ay kapareho ng tela ng espesyal na damit ng mga pari. Pinong telang linen na may lanang kulay ginto, asul, kulay ube at pula. Ang bulsa na nasa dibdib ay dapat nakatupi ng doble at parisukat. 9 pulgada ang haba at 9 pulgada rin ang lapad. Palagyan ito ng 4 hanay ng mga mamahaling bato. Sa unang hanay ilalagay ang ruby, topaz at beryl. Sa 2 hanay esmeralda, safiro at turquoise. Sa 3 hanay hasinto, agata at ametista. At sa 4 hanay krisolito, onyx at jasper. Ilagay ang mga bato sa balangkas na ginto. Dapat ang bawat bato ay may pangalan ng isa sa mga anak ni Jacob bilang kinatawan sa 12 lahi ng Israel. Ang pagkakaukit ng pangalan ay gaya ng pagkakaukit sa pantatak. Palagyan din ng malakwintas na tali na purong ginto ang bulsa na nasa dibdib. Magpagawa ka ng 2 parang singsing na ginto at ikabit ito sa ibabaw ng mga sulok ng bulsa na nasa dibdib. Isuot sa parang singsing na ito ang 2 malakwintas na taling ginto. At ang 2 dulo naman ng malakwintas na tali ay isinuot sa 2 balangkas na ginto na nakakabit sa tirante ng espesyal na damit. Magpagawa ka ng 2 parang singsing na ginto at ipasok ito sa ilalim ng mga gilid ng bulsa na nasa dibdib na nakapatong sa espesyal na damit. Magpagawa ka pa ng 2 parang singsing na ginto at ikabit mo ito sa espesyal na damit sa may bandang sinturon. Pagkatapos, talian ninyo ng asul na panali ang mga pangilalim na parang singsing na ginto sa espesyal na damit. Sa pamamagitan nito, maikakabit ng maayos ang bulsa na nasa dibdib ng espesyal na damit sa itaas ng sinturon. Kung papasok si Aaron sa banal na lugar, kailangang suot niya ang bulsa sa dibdib na may pangalan ng mga lahi ng Israel para alalahanin ko silang palagi. Ilagay sa bulsa na nasa dibdib ang Urim at Thummim para naroon ito sa bulsa ni Aaron kapag pupunta siya sa aking presensya para malaman ang kalooban ko para sa mga Israelita. Ang iba pang damit ng mga pari. Ang damit panlabas na napapatungan ng espesyal na damit ay kailangang purong asul at may butas sa gitna para sa ulo. At kailangang lagyan ng butas ang parang kwelyo para hindi ito mapunit. Palagyan ang palibot ng mga laylayan nito ng mga palamuti na korteng prutas na pomegranata na gawa sa lanang kulay asul, ube at pula. Isingit mo ang mga palamuting ito sa mga pagitan ng gintong mga kampanilya. Kailangang isuot ito ni Aaron kapag papasok siya sa banal na lugar para maglingkod sa aking presensya. Para marinig ang tunog ng mga kampanilya kung papasok at lalabas si Aaron sa banal na lugar. Kung gagawin niya ito, hindi siya mamamatay. Magpagawa ka ng medalyang ginto at paukitan mo ito ng ganitong mga salita. Ibinukod para sa Panginoon. Itali mo ito sa harap ng turban ni Aaron sa pamamagitan ng asul na panali para makita ito sa kanyang noo. Ipinapakita nito na dadalhin ni Aaron ang kahit anong kasalanang nagawa ng mga Israelita sa paghahandog nila sa Panginoon. Lagi itong ikakabit ni Aaron sa kanyang noo para matuwa ang Panginoon sa mga mamamayan. Ang damit panloob ni Aaron ay kailangang pinong linen. Ganoon din ang kanyang turban at ang sinturon na binurdahan ng maganda. Magpatahi ka rin ng mga damit panloob, mga sinturon at mga turban para sa mga anak ni Aaron para sa ikararangal nila. Ipasuot mo ang mga damit sa kapatid mong si Aaron at sa mga anak niyang lalaki. At pagkatapos, pahiran mo sila ng langis at ordinahan. Italaga mo sila sa akin para makapaghandog sila sa akin bilang mga pari.
Ipatahi mo rin sila ng mga pangilalim na damit na tatakip sa kanilang kahubaran. Ang haba nito'y mula sa baywang hanggang sa hita para hindi sila masilipan. Kailangan nila itong isuot kapag papasok sila sa toldang tipanan o kapag lalapit sila sa altar ng banal na lugar sa paglilingkod bilang mga pari para hindi sila masilipan at mamatay. Ang tuntuning ito'y dapat sundin ni Aaron at ng kanyang salinlahi magpakailanman. Ang pagtatalaga kay Aaron at sa mga anak niyang lalaki bilang mga pari. 29 na kabanata. Ito ang gagawin mo sa pag-ordina kay Aaron at sa mga anak niyang lalaki para makapaglingkod sila sa akin bilang mga pari. Kumuha ka ng isang batang toro at 2 lalaking tupa na walang kapintasan. Kumuha ka rin ng magandang klaseng harina at magluto ka ng tinapay na walang pampaalsa. Makapal na tinapay na hinaluan ng langis ang lutuin mo at manipis na tinapay na pinahiran ng langis. Pagkatapos ilagay mo ang mga tinapay sa basket at ihandog sa akin kasama ang batang toro at 2 lalaking tupa. Dadalhin mo sa may pintuan ng toldang tipanan si Aaron at ang mga anak niyang lalaki at papaliguin mo sila. Pagkatapos ipasuot mo kay Aaron ang damit panloob, ang damit panlabas, ang espesyal na damit at ang bulsa na nasa dibdib. Itali mo ng mabuti ang espesyal na damit gamit ang hinabing sinturon na maganda ang pagkakagawa. Ipasuot mo sa ulo niya ang turban at ikabit sa harapan ng turban ang ginto na simbolo ng pagbubukod sa kanila ng Panginoon. Kunin mo rin ang langis at ibuhos ito sa ulo ni Aaron sa pagtatalaga sa kanya. Italaga rin ang mga anak niyang lalaki at pagsuotin sila ng damit panloob, turban at sinturon. At ordinahan din sila. Magiging pari sila habang buhay. Sa pamamagitan nito, ordinahan mo si Aaron at ang mga anak niya. Dalhin mo ang batang toro sa harap ng toldang tipanan at ipapatong ni Aaron at ng mga anak niya ang kamay nila sa ulo ng toro. Pagkatapos katayin ang baka sa presensya ng Panginoon sa may pintuan ng toldang tipanan. Kumuha ka ng dugo ng baka at ipahid mo ito sa parang sungay sa mga sulok ng altar at ibuhos mo sa ilalim ng altar ang matitirang dugo. Pagkatapos kunin mo ang lahat ng taba sa tiyan ng baka, ang maliit na bahagi ng atay, ang mga bato, pati na ang mga taba nito, at sunugin ito sa altar. Pero sunugin mo ang laman, balat at bituka nito sa labas ng kampo, bilang handog sa paglilinis. Pagkatapos kunin mo ang isa sa lalaking tupa, at ipatong mo ang mga kamay ni Aaron at ng mga anak niya sa ulo ng tupa. Katayin ito at iwisik ang dugo sa palibot ng altar. Hiwa-hiwain mo ang tupa at hugasan ang mga lamang loob at paa. Ipunin mo ito pati ang ulo at ang iba pang parte ng hayop. Sunugin mo itong lahat sa altar bilang handog na sinusunog para sa akin. Ang mabangong samyo ng handog na ito sa pamamagitan ng apoy ay makalulugod sa akin. Pagkatapos kunin mo ang isa pang lalaking tupa at ipatong ang mga kamay ni Aaron at ng mga anak niya sa ulo ng tupa. Katayin ninyo ito at kumuha ka ng dugo at ipahid sa ibabang bahagi ng kanang tainga ni Aaron at ng mga anak niya at sa mga kanang hinlalaki ng kanilang kamay at paa. Pagkatapos iwiwisik ang natirang dugo sa palibot ng altar. Kumuha ka ng kaunting dugo sa altar at ihalo ito sa langis na pamahid. Iwisik ito kay Aaron at sa mga anak niyang lalaki at sa kanilang mga damit. Sa pamamagitan nito, maitatalaga si Aaron at ang mga anak niya, pati na ang mga damit nila. Pagkatapos kunin ninyo ang taba ng tupa, ang matabang buntot, at ang lahat ng taba sa lamang loob, ang maliit na bahagi ng atay, ang mga bato pati ang taba nito, at ang kanang hita. Ito ang tupang handog para sa pagtatalaga sa mga pari. Kumuha ka sa basket ng mga tinapay na walang pampaalsa na ihahandog para sa akin. Tinapay na hindi hinaluan ng langis, makapal na tinapay na hinaluan ng langis at manipis na tinapay. Ipahawak mo itong lahat kay Aaron at sa mga anak niya.
at itataas nila ito sa akin bilang mga handog na itinataas. Kunin mo ito sa kanila at sunugin sa altar kasama ng mga handog na sinusunog. Ang mabangong samyo ng handog na ito sa pamamagitan ng apoy ay makalulugod sa akin. Kunin mo rin ang dibdib ng tupa at itaas nyo ito sa akin bilang mga handog na itinataas. Ito ang parte mo sa tupang handog para sa pagtatalaga kay Aaron at ng mga anak niyang lalaki. Ialay mo rin sa akin ang mga parte ng tupang inihandog para sa pagtatalaga kay Aaron at ng mga anak niya. Kasama na rito ang dibdib at hitang itinaas mo sa akin. Sa tuwing maghahandog ang mga Israelita ng mga handog para sa mabuting relasyon, dapat ganito palagi ang mga parte ng mga hayop na mapupunta kay Aaron at sa mga anak niyang lalaki. Kapag namatay na si Aaron, ang banal na mga damit niya ay ibibigay sa mga anak niyang papalit sa kanya bilang punong pari. Para ito ang isuot nila kapag ordinahan na sila. Ang mga angka ni Aaron na papalit sa kanya bilang punong pari ang magsusuot ng mga damit na ito sa loob ng 7 araw. Kapag papasok siya sa toldang tipanan para maglingkod sa banal na lugar, kunin mo ang tupa na inialay sa pagtatalaga at lutuin ang karne nito sa isang banal na lugar. Kakainin ito ni Aaron at ng mga anak niya kasama ang tinapay sa basket doon sa pintuan ng toldang tipanan. Sila lang ang makakakain ng karning ito at tinapay na inihandog para sa kapatawaran ng mga kasalanan nila nang inordinahan sila. Walang ibang maaaring kumain ito dahil banal ang pagkain ito. Kung may matirang pagkain, sa kinaumagahan dapat itong sunugin. Hindi ito dapat kainin dahil ito'y banal. Sundin mo ang iniuutos kong ito sa iyo tungkol sa pag-ordina kay Aaron at sa mga anak niyang lalaki. Gawin mo ang pag-ordina sa kanila sa loob ng 7 araw. Bawat araw maghandog ka ng isang baka bilang handog sa paglilinis para maging malinis ang altar. At pagkatapos pahiran mo ito ng langis para sa pagtatalaga nito. Gawin mo ito sa loob ng 7 araw at magiging pinakabanal ang altar at dapat banal din ang humahawak nito. Ang araw-araw na mga handog. 2 tupa na 1 taong gulang ang ihandog mo sa altar araw-araw. Isa sa umaga at isa sa hapon. Sa paghahandog mo ng tupa sa umaga, maghandog ka rin ng 2 kilo ng magandang klaseng harina na hinaluan ng 1 litrong langis mula sa pinigang olibo. Maghandog ka rin ng 1 litrong katas ng ubas bilang handog na inumin. Sa paghahandog mo ng tupa sa hapon, ihandog mo rin ang mga nabanggit na harina at inumin. Ang mabangong samyo ng handog na ito sa pamamagitan ng apoy ay makalulugod sa akin. Ang mga handog na sinusunog ay kailangang ihandog araw-araw ng susunod pang mga henerasyon. Ihandog ninyo ito sa aking presensya, doon sa may pintuan ng toldang tipanan, kung saan ako makikipag-usap sa iyo at makikipagkita sa mga Israelita. Magiging banal ang tolda dahil sa makapangyarihan kong presensya. Oo, gagawin kong banal ang toldang tipanan at ang altar. At ibubukod ko si Aaron at ang mga anak niya sa paglilingkod sa akin bilang mga pari. Maninirahan ako kasama ng mga Israelita at ako'y magiging Diyos nila. Malalaman nila na ako ang Panginoon na kanilang Diyos na naglabas sa kanila sa Ehipto para makapanirahan akong kasama nila. Oo, ako ang Panginoon na kanilang Diyos. Ang altar na pagsusunugan ng insenso. 30th kabanata. Magpagawa ka ng altar na akasya na pagsusunugan ng insenso. Kailangang kwadrado ito. 18 pulgada ang haba at ang lapad at 3 talampakan ang taas. Kailangang mayroon itong parang sungay sa mga sulok na kasamang ginawa ng gawin ang altar. Balutin mo ng purong ginto ang ibabaw nito, ang 4 na gilid at ang parang sungay sa mga sulok nito. At lagyan mo ito ng hinulmang ginto sa palibot. Palagyan ng 2 argolyang ginto sa ilalim ng hinulmang ginto sa magkabilang gilid ng altar.
para pagsuksokan ang mga tukod na pambuhat dito. Gumawa ka ng tukod na gawa sa kahoy ng akasya at balutan ito ng ginto. Ilagay ito sa harap ng altar sa telang tumatabing sa kahon ng kasunduan. Doon ako makikipagkita sa inyo. Tuwing umaga kapag mag-aasikaso si Aaron ng mga ilaw, magsusunog siya ng mabangong insenso sa nasabing altar. At sa hapon kapag magsisindi siya ng ilaw, magsusunog siyang muli ng insenso. Dapat itong gawin araw-araw sa aking presensya ng susunod pang mga henerasyon. Huwag kayong mag-aalay sa altar na ito ng ibang insenso o kahit anong handog na sinusunog o handog para sa mabuting relasyon o handog na inumin. Isang beses sa bawat taon kailangang linisin ni Aaron ang altar sa pamamagitan ng pagpapahid ng dugo sa parang mga sungay na sulok nito. Ang dugong ipapahid ay galing sa handog sa paglilinis. Dapat itong gawin bawat taon ng susunod pang mga henerasyon dahil ang altar na ito ay napakabanal para sa akin. Pagkatapos sinabi ng Panginoon kay Moises, kapag isesensus mo ang mga mamamayan ng Israel, ang bawat mabibilang ay magbabayad sa akin para sa buhay niya, para walang kapahamakang dumating sa kanya habang binibilang mo sila. Ang ibabayad ng bawat isang mabibilang mo ay 6 gramong pilak ayon sa bigat ng pilak sa timbangang ginagamit ng mga pari. Ibibigay nila ito bilang handog sa akin. Ang lahat ng may edad na 20 pataas ang maghahandog nito sa akin. Hindi magbabayad ng sobra ang mga mayayaman at hindi magbabayad ng kulang ang mga mahihirap. Gamitin mo ang pera para sa mga pangangailangan sa toldang tipanan. Bayad ito ng mga Israelita para sa kanilang buhay. At sa pamamagitan nito'y aalalahanin ko sila. Ang Plangganang Hugasan. Sinabi ng Panginoon kay Moises, gumawa ka ng tansong planggana na tanso rin ang patungan para gamiting hugasan. Ilagay mo ito sa gitna ng toldang tipanan at ng altar at lagyan ito ng tubig. Ito ang gagamitin ni Aaron at ng mga anak niya sa paghuhugas ng mga kamay at paa nila bago sila pumasok sa toldang tipanan at bago sila lumapit sa altar para mag-alay sa akin ng mga handog sa pamamagitan ng apoy. Kailangan nilang hugasan ang mga kamay at paa nila para hindi sila mamatay. Dapat sundin ni Aaron at ng mga angkan niya ang mga tuntuning ito hanggang sa susunod pang mga henerasyon. Ang Langis na Pamahid. Sinabi ng Panginoon kay Moises, kumuha ka ng pinakamainam na mga sangkap, 6 kilong mira, 3 kilo ng mabangong sinamon, 3 kilong asukal, at 6 kilong kasya. Kailangan ang bigat nito'y ayon sa timbangang ginagamit ng mga pari, at 1 galong langis ng olibo. Sa pamamagitan nito, makakagawa ka ng banal na mabangong langis na pamahid. Pahiran mo ng langis na ito ang toldang tipanan, ang kahon ng kasunduan, ang mesa, at ang lahat ng kagamitan nito, ang lalagyan ng ilaw, at ang lahat ng kagamitan nito, ang altar na pagsusunugan ng insenso, ang altar na pinagsusunugan ng mga handog na sinusunog, at ang lahat ng kagamitan nito, at ang planggana at ang patungan nito. Italaga mo ang mga bagay na ito para maging napakabanal nito. Ibubukod ang sinumang makakahawak nito. Pahiran mo rin ang langis si Aaron at ang mga anak niya bilang pag-oordina sa kanila para makapaglingkod sila sa akin bilang mga pari. Sabihin mo sa mga Israelita na ito ang banal kong langis ang dapat gamiting pamahid hanggang sa mga susunod pang mga henerasyon. Huwag niyo itong ipapahid sa ordinaryong mga tao at huwag niyo rin itong gawin para sa mga sarili niyo lang. Banal ito, kaya ituring niyo rin itong banal. Ang sinumang gagawa ng langis na ito o gagamit nito sa sinumang hindi pari ay huwag na ninyong ituring na kababayan. Ang insenso. Sinabi ng Panginoon kay Moises, kumuha ka ng pare-parehong dami ng mababangong sangkap, estakte, onika, galbano,
at purong kamangyan. Sa pamamagitan ng mga ito, gumawa ka ng napakabangong insenso. Pagkatapos, lagyan mo ng asin para maging puro ito at banal. Dikdikin ng pino ang iba sa mga ito at iwisik sa harap ng kahon ng kasunduan na nasa toldang tipanan kung saan ako makikipagkita sa iyo. Dapat mo itong ituring na pinakabanal. Huwag kayong gagawa ng mga insensong ito para sa inyong sarili. Ituring niyo itong banal para sa Panginoon. Ang sino mang gagawa nito para gagamiting pabango, ay huwag na ninyong ituring na kababayan. Ang mga manggagawa ng toldang sambahan. Ikatatlumpu't isang kabanata. Sinabi ng Panginoon kay Moises, "Pinili ko si Bezalel na anak ni Uri at apo ni Hur, na mula sa lahi ni Huda. Pinuspos ko siya ng aking espiritu para bigyan siya ng kapangyarihan na magkaroon ng karunungan at kakayahan sa anumang gawain, sa paggawa ng magagandang bagay na ginto, pilak at tanso, sa paghuhugis ng mamahaling mga bato, sa paglililok ng kahoy, at lahat ng klase na gawang kamay. Pinili ko rin si Oholiab na anak ni Ahisamak na mula sa lahi ni Dan para tumulong kay Bezalel. Binigyan ko rin siya ng kakayahan sa anumang gawain para magawa nila ang lahat ng iniutos kong gawin mo. Ang toldang tipanan, ang kahon ng kasunduan at ang takip nito, at ang lahat ng kagamitan sa tolda, ang mesa at ang mga kagamitan nito, ang lalagyan ng ilaw na purong ginto, at ang lahat ng kagamitan nito, ang altar na pagsusunugan ng insenso, ang altar na pagsusunugan ng mga handog na sinusunog, at ang lahat ng kagamitan nito, ang planggana at ang patungan nito, ang banal at magandang damit ni Aaron at ng mga anak niya na isusuot nila kapag naglilingkod na sila bilang mga pari, ang langis na pamahid at ang mabangong insenso para sa banal na lugar. Gagawin nila itong lahat ayon sa iniutos ko sa iyo. Ang araw ng pamamahinga. Iniutos ng Diyos kay Moises na sabihin niya ito sa mga Israelita, "Sundin ninyo ang aking ipinag-uutos tungkol sa araw ng pamamahinga, dahil tanda ito ng kasunduan natin hanggang sa susunod pang mga henerasyon. Sa pamamagitan nito, malalaman ninyo na ako ang Panginoon na pumili sa inyo na maging mga mamamayan ko. Dapat ninyong sundin ang ipinag-uutos ko tungkol sa araw ng pamamahinga, dahil banal ang araw na ito para sa inyo. Ang sino mang lalabag sa ipinag-uutos ko sa araw na iyon ay dapat patayin. Ang sino mang gagawa sa araw na iyon ay huwag na ninyong ituring na kababayan. Gawin ninyo ang mga gawain nyo sa loob ng anim na araw, pero sa ikapitong araw ay magpahinga kayo, sapagkat banal ang araw na ito para sa akin. Papatayin ang sino mang gagawa sa araw na ito. Kaya kayong mga Israelita, dapat ninyong sundin magpakailanman ang ipinapagawa ko sa inyo sa araw ng pamamahinga hanggang sa susunod pang mga henerasyon. Ito ang walang hanggang tanda ng walang katapusang kasunduan natin. Dahil sa loob ng anim na araw, nilikha ko ang langit at ang mundo, at sa ikapitong araw ay nagpahinga ako." Pagkatapos ng pakikipag-usap ng Panginoon kay Moises sa bundok ng Sinai, ibinigay niya kay Moises ang dalawang malalapad na batong sinulatan ng kanyang mga utos na siya mismo ang sumulat. Ang gintong baka. Ikatatlumpu't dalawang kabanata. Nang mainip ang mga tao sa tagal ni Moises na bumaba ng bundok, nagtipon sila kay Aaron at sinabi, "Igawa mo kami ng Diyos na mangunguna sa amin, dahil hindi natin alam kung ano na ang nangyari kay Moises na naglabas sa atin sa Ehipto." Sumagot si Aaron, "Kunin niyo ang mga hikaw na ginto na suot ng mga asawa at anak ninyo, at dalhin ninyo sa akin." Kaya kinuha nilang lahat ang gintong mga hikaw at dinala ito kay Aaron. Tinipon ni Aaron ang mga ito, tinunaw at hinugis na baka. Sinabi ng mga Israelita, "Ito ang Diyos natin na naglabas sa atin sa Ehipto." Pagkakita ni Aaron na sumaya ang mga tao,
Nagpagawa siya ng altar sa harap ng baka at ipinaalam sa kanila, "Bukas, magdaraos tayo ng pista para sa karangalan ng Panginoon." Kaya kinaumagahan, maagang bumangon ang mga tao at nag-alay ng mga handog na sinusunog at handog para sa mabuting relasyon. Kumain sila at uminom at nilubos ang pagsasaya sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. Sinabi ng Panginoon kay Moises, "Bumaba ka na dahil nagpapakasama ang mga kababayan mo na inilabas mo sa Ehipto. Napakadali nilang tumalikod sa mga itinuro ko sa kanila. Gumawa sila ng Diyos-Diyosang baka at sinamba nila ito. Naghandog ang mga Israelita sa Diyos-Diyosang ito at sinabi, 'Ito ang Diyos natin na naglabas sa atin sa Ehipto.' At sinabi pa ng Panginoon kay Moises, 'Nakita ko kung gaano katigas ang ulo ng mga taong ito. Kaya pabayaan mong lipulin ko sila ng matindi kong galit. Ikaw na lang at ang mga angkan mo ang gagawin kong dakilang bansa.' Pero nagmakaawa si Moises sa Panginoon na kaniyang Diyos. 'O Panginoon, bakit po ninyo ipapalasap ang galit nyo sa inyong mga mamamayang inilabas ninyo sa Ehipto sa pamamagitan ng dakila nyong kapangyarihan? Ano na lang po ang sasabihin ng mga Ehipsyo na kinuha po ninyo ang inyong mga mamamayan sa Ehipto para patayin sa kabundukan at mawala sila sa mundo? O Panginoon, huwag po ninyong ituloy ang matinding galit ninyo sa kanila. Huwag ninyo silang papatayin. Alalahanin po ninyo ang ipinangako ninyo sa inyong lingkod na sina Abraham, Isaak at Jacob, na pararamihin ninyo ang lahi nila na kasindami ng bituin sa langit, at ibibigay ninyo sa lahi nila ang lahat ng lupaing ipinangako ninyo sa kanila, at magiging kanila ito magpakailanman. Kaya hindi na itinuloy ng Panginoon ang plano niyang pagpatay sa kanyang mga mamamayan. Bumaba si Moises ng bundok, nadala ang dalawang malalapad na batong sinulatan ng mga utos ng Diyos. Nakasulat ang mga utos sa harap at likod ng bato. Ang Diyos mismo ang gumawa at sumulat nito. Nang marinig ni Josue ang kaguluhan ng mga tao, sinabi niya kay Moises, "Parang may ingay ng digmaan sa kampo." Sumagot si Moises, "Hindi ingay ng digmaan ang naririnig ko, kundi ingay ng mga awitan." Nang malapit na si Moises sa kampo, nakita niya ang Diyos-Diyosang baka at ang pagsasayaw ng mga tao. Kaya nagalit siya ng matindi. Inihagis niya sa paanan ng bundok ang malalapad na bato na dala niya at nabiyak ang mga ito. Pagkatapos kinuha niya ang Diyos-Diyosang baka na ginawa nila at sinunog ito. Dinurog niya ito ng pinong-pino at inihalo sa tubig at ipinainom sa mga mamamayan ng Israel. Sinabi ni Moises kay Aaron, "Ano ba itong ginawa ng mga tao sa iyo at pinabayaan mo silang magkasala?" Sumagot si Aaron, "Huwag po kayong magalit sa akin. Alam niyo kung gaano sila kadaling gumawa ng kasamaan. Sinabi nila sa akin, 'Igawa mo kami ng Diyos na mangunguna sa amin,' dahil hindi natin alam kung ano na ang nangyari sa taong si Moises na naglabas sa atin sa Ehipto. Kaya sinabi ko sa kanila, nadalhin nila sa akin ang mga alahas nilang ginto. Nang madala nila ito sa akin, inihagis ko ito sa apoy, at mula roon, nabuo itong baka." Nakita ni Moises na nagwawala ang mga tao at pinababayaan lang sila ni Aaron. Dahil dito naging katawa-tawa sila sa mga kaaway nila sa palibot. Kaya tumayo si Moises sa pintuan ng kampo at sumigaw, "Sino man sa inyo na pumapanig sa Panginoon, lumapit sa akin." At nagtipon sa kanya ang lahat ng mga Levita. Sinabi ni Moises sa kanila, "Sinasabi ng Panginoon, ang Diyos ng Israel, na isukbit ng bawat isa sa inyo ang mga espada ninyo. Libutin ninyo ang buong kampo at patayin ninyo ang masasamang taong ito, kahit na kapatid pa ninyo, kaibigan o kapitbahay." Sinunod ng mga Levita ang iniutos sa kanila ni Moises. At ng araw na iyon, 3,000 ang taong namatay. Sinabi ni Moises sa mga Levita, "Ibinukod kayo ng Panginoon sa araw na ito, dahil pinagpapatay ninyo kahit mga anak ninyo at mga kapatid. Kaya binasbasan niya kayo sa araw na ito." Nang sumunod na araw, sinabi ni Moises sa mga tao, "Nakagawa kayo ng malaking kasalanan,
Pero aakyat ako ngayon sa bundok, doon sa Panginoon. Baka matulungan ko kayong mapatawad sa inyong mga kasalanan. Kaya bumalik si Moises sa Panginoon at sinabi, O Panginoon, malaking kasalanan po ang nagawa ng mga taong ito. Gumawa sila ng Diyos na ginto, pero ngayon patawarin niyo po sila sa kanilang mga kasalanan. Kung hindi ninyo sila mapapatawad, burahin na lang ninyo ang aking pangalan sa aklat na sinulatan niyo ng pangalan ng inyong mga mamamayan. Sumagot ang Panginoon kay Moises, Kung sino ang nagkasala sa akin, ang pangalan niya ang buburahin ko sa aklat ko. Lumakad ka na at pangunahan ng mga tao papunta sa lugar na sinabi ko sa iyo. At pangungunahan kayo ng anghel ko. Pero darating ang panahon na parurusahan ko sila sa mga kasalanan nila. At nagpadala ang Panginoon ng mga karamdaman sa mga Israelita dahil sinamba nila ang Diyos-Diyosang baka na ginawa ni Aaron. 33 Kabanata. Sinabi ng Panginoon kay Moises, Umalis ka sa lugar na ito kasama ang mga mamamayang inilabas mo sa Ehipto at pumunta kayo sa lupaing ipinangako ko kina Abraham, Isaak at Jacob. Sinabi ko sa kanila noon na ibibigay ko ang mga lupaing ito sa kanilang mga salinlahi. Pauunahin ko ang anghel sa inyo at itataboy ko ang mga Kananeo, Amoreo, Heteo, Perezeo, Hiveo at Jebuseo sa lugar na iyon. Kayo lang ang pupunta roon sa maganda at masaganang lupain. Hindi ko kayo sasamahan dahil matigas ang mga ulo ninyo at baka mapatay ko pa kayo habang nasa daan. Nang marinig ng mga tao ang masasakit na salitang ito, labis silang nalungkot at hindi nila isinuot ang kanilang mga alahas sapagkat iniutos ng Panginoon kay Moises na sabihin ito sa mga Israelita, Napakatigas ng ulo ninyo. Kung sasamahan ko kayo, kahit nasa sandaling panahon lang, baka mapatay ko pa kayo. Ngayon, hubarin ninyo ang mga alahas ninyo hanggang sa makapagdesisyon ako kung ano ang gagawin ko sa inyo. Kaya hinubad ng mga Israelita ang mga alahas nila roon sa bundok ng Horeb. Ang toldang tipanan. Nakaugalian na ni Moises na itayo ang tolda malayo sa kampo. Ang toldang ito'y tinatawag na toldang tipanan. Pumupunta sa toldang ito ang sinumang gustong malaman ang kalooban ng Panginoon. Sa tuwing papasok si Moises sa tolda, tumatayo ang mga tao sa pintuan ng mga tolda nila. Tinitingnan nila si Moises hanggang sa makapasok siya sa tolda. At habang naroon si Moises sa loob, bumababa ang makapal na ulap sa pintuan ng tolda habang nakikipag-usap ang Panginoon sa kanya. At kapag nakita ng mga tao ang makapal na ulap sa pintuan ng tolda, tumatayo sila at sumasamba sa Panginoon sa may pintuan ng tolda nila. Kapag nakikipag-usap ang Panginoon kay Moises, magkaharap sila katulad ng magkaibigan na nagkukwentuhan. Pagkatapos, bumabalik si Moises sa kampo. Pero ang binata niyang lingkod na si Josue na anak ni Nun ay nananatili sa tolda. Nakita ni Moises ang makapangyarihang presensya ng Diyos. Sinabi ni Moises sa Panginoon, Lagi po ninyong sinasabi sa akin na pangunahan ko ang inyong mga mamamayan sa pagpunta sa lupaing ipinangako ninyo. Pero hindi pa po ninyo ipinapaalam kung sino ang pasasamahin ninyo sa akin. Sinabi pa po ninyo na kilalang kilala niyo ako at nalulugod kayo sa akin. Kung totoo pong nalulugod kayo sa akin, turuan niyo ako ng mga pamamaraan ninyo para makilala ko kayo at para mas matuwa pa kayo sa akin. Alalahanin po ninyong ang bansang ito ay bayan ninyo. Sumagot ang Panginoon, Ako mismo ang sasama sa iyo at bibigyan kita ng kapahingahan. Sinabi ni Moises sa kanya, Kung hindi po ninyo kami sasamahan, huwag niyo na lang po kaming paalisin sa lugar na ito. Dahil paano po malalaman ng iba na nalulugod kayo sa akin at sa inyong mga mamamayan kung hindi nyo kami sasamahan? At paano po nila malalaman na espesyal kaming mga mamamayan kaysa sa ibang mamamayan sa mundo? Sumagot ang Panginoon kay Moises, Gagawin ko ang ipinapakiusap mo dahil nalulugod ako sa iyo at kilalang kilala kita. Sinabi ni Moises,
Ipakita po ninyo sa akin ngayon ang makapangyarihang presensya ninyo. Sumagot ang Panginoon, ipapakita ko sa iyo ang lahat ng kabutihan ko at ipapaalam ko sa iyo ang pangalan ko, ang Panginoon. Mahahabag ako sa gusto kong kahabagan. Maaawa ako sa gusto kong kaawaan. Pero hindi ko ipapakita sa iyo ang aking mukha dahil walang taong nakakita sa mukha ko ng nabuhay. Sinabi ng Panginoon, tumayo ka rito sa bato malapit sa akin. At habang dumadaan ang makapangyarihang presensya ko, ipapasok kita sa siwang ng bato at tatakpan kita ng aking kamay hanggang sa makadaan ako. Pagkatapos, tatanggalin ko ang kamay ko at makikita mo ang likod ko, pero hindi ang aking mukha. Ang bagong malalapad na bato. Ika-34 na kabanata. Sinabi ng Panginoon kay Moises, tumapyas ka ng 2 malalapad na bato gaya noong una, dahil susulatan ko ito ng mga salitang nakasulat sa naunang bato na binasag mo. Maghanda ka bukas ng umaga at umakyat ka sa bundok ng Sinai. Makipagkita ka sa akin sa itaas ng bundok. Kailangang walang sasama sa iyo. Walang sino mang makikita sa kahit saang bahagi ng bundok. Kahit na mga tupa o baka ay hindi maaaring manginain sa bundok. Kaya tumapyas si Moises ng 2 malalapad na bato, gaya noong una. At kinabukasan, maaga pa'y umakyat na siya sa bundok, ayon sa iniutos ng Panginoon, dala ang 2 malalapad na bato. Bumaba ang Panginoon sa pamamagitan ng ulap at binanggit niya ang kanyang pangalang Panginoon habang nakatayo si Moises sa presensya niya. Dumaan ang Panginoon sa harap ni Moises at sinabi, ako ang Panginoon, ang mahabagin at matulunging Diyos, mapagmahal at matapat ako, at hindi madaling magalit. Ipinapakita ko ang pagmamahal ko sa maraming tao, at pinapatawad ko ang mga kasamaan nila, pagsuway at mga kasalanan. Pero pinaparusahan ko ang mga nagkakasala, pati na ang kanilang salinlahi, hanggang sa 3 at 4 na henerasyon. Nagpatira pa si Moises sa lupa at sumamba. Sinabi niya, o Panginoon, kung nalulugod po kayo sa akin, nakikiusap po akong sumama kayo sa amin. Kahit na matigas ang ulo ng mga taong ito, patawarin po ninyo kami sa aming kasamaan at mga kasalanan. Tanggapin niyo po kami bilang inyong mga mamamayan. Inulit ang kasunduan. Sinabi ng Panginoon, gagawa ako ng kasunduan sa inyo. Sa harap ng lahat ng kababayan mo, gagawa ako ng mga kamangha-manghang bagay na hinding-hindi ko pa nagagawa sa kahit saang bansa sa buong mundo. Makikita ng mga mamamayan sa palibot ninyo ang mga bagay na gagawin ko sa pamamagitan mo. Sundin mo ang iniutos ko sa iyo sa araw na ito. Itataboy ko ang mga Amoreo, Kananeo, Hiteo, Perezeo, Hibeo at mga Jebuseo mula sa lupaing ipinangako ko sa inyo. Huwag kang gagawa ng kasunduan sa mga tao sa lupaing pupuntahan ninyo, dahil magiging bitag ito para sa inyo. Sa halip, gibain ninyo ang mga altar nila, durugi ng mga alaalang bato nila, at putuli ng mga posteng simbolo ng diyosang si Asherah. Huwag kayong sasamba sa ibang mga Diyos, dahil ako ang Panginoon ay ayaw na may sinasamba kayong iba. Huwag kayong gagawa ng kasunduan sa mga taong nakatira sa lupain na pupuntahan ninyo, dahil baka matukso kayong kumain ng mga handog nila at anyayahan nila kayo sa paghahandog at pagsamba nila sa kanilang mga Diyos. Baka mapangasawa ng mga anak nyo ang mga anak nila na silang magtutulak sa kanila sa pagsamba sa ibang mga Diyos. Huwag kayong gagawa ng mga Diyos-Diyosan. Ipagdiwang ninyo ang pista ng tinapay na walang pampaalsa. Ayon sa iniutos ko sa inyo, kumain kayo ng tinapay na walang pampaalsa sa loob ng 7 araw. Gawin ninyo ito sa itinakdang panahon sa buwan ng Abib, dahil iyon ang buwan nang lumabas kayo ng Ehipto. Akin ang lahat ng panganay na lalaki, pati ang panganay na lalaki ng mga hayop ninyo. Maaaring matubos ang panganay na lalaki ng mga asno nyo sa pamamagitan ng pagpapalit dito ng tupa.
Pero kung hindi ito tutubusin, kailangang patayin ang asno sa pamamagitan ng pagbali sa leeg nito. Maaari rin ninyong matubos ang mga panganay ninyong lalaki. Walang makakalapit sa akin na walang dalang mga handog. Magtrabaho kayo sa loob ng 6 na araw. Pero sa 7th araw ay magpahinga kayo, kahit sa panahon ng pag-aararo at pag-ani. Ipagdiwang ninyo ang pista ng pag-aani kung mag-aani kayo ng mga unang 6 ng trigo. At ipagdiwang din ninyo ang pista ng katapusan ng pag-ani sa katapusan ng taon. 3 beses sa 1 taon, pupunta ang kalalakihan ninyo sa mga pistang ito sa pagsamba sa Panginoong Diyos, ang Diyos ng Israel. Itataboy ko ang mga mamamayan sa lupaing ibibigay ko sa inyo, at palalawakin ko ang teritoryo ninyo. At walang sasalakay o aagaw sa bansa ninyo sa panahong lumalapit kayo sa akin na Panginoon na inyong Diyos. Huwag kayong maghahandog ng dugo sa akin, at kahit anong may pampaalsa. Huwag din kayong magtitira para sa susunod na araw ng karne ng tupa na handog ninyo sa panahon ng pista ng paglampas ng anghel. Dalhin ninyo sa templo ng Panginoon na inyong Diyos ang pinakamagandang bahagi ng una ninyong 6. Huwag ninyong lulutuin ang batang kambing na hindi pa naaawat sa kanyang ina. Sinabi ng Panginoon kay Moises, isulat mo itong sinasabi ko, dahil ito ang tuntunin ng kasunduan ko sa iyo at sa Israel. Naroon si Moises kasama ng Panginoon sa loob ng 40 araw at 40 gabi na wala siyang kinain at ininom. Isinulat niya sa malalapad na bato ang mga tuntunin ng kasunduan, ang 10 utos. Nang bumaba si Moises sa bundok ng Sinai, dala niya ang 2 malalapad na bato kung saan nakasulat ang mga utos ng Diyos. Hindi niya alam na nakakasilaw ang mukha niya dahil sa pakikipag-usap niya sa Panginoon. Nang makita niya Aaron at nang lahat ng mga Israelita ang nakakasilaw na mukha ni Moises, natakot silang lumapit sa kanya. Pero ipinatawag sila ni Moises, kaya lumapit sila Aaron at ang mga pinuno ng mamamayan ng Israel at nakipag-usap si Moises sa kanila. Pagkatapos, lumapit ang lahat ng mga Israelita sa kanya. At sinabi niya sa kanila ang lahat ng utos na ibinigay sa kanya ng Panginoon sa bundok ng Sinai. Matapos makipag-usap ni Moises sa kanila, tinalukbungan ni Moises ang kanyang mukha. Pero sa tuwing papasok siya sa toldang tipanan para makipag-usap sa Panginoon, tinatanggal niya ang talukbong hanggang sa makalabas siya ng tolda. Kapag nakalabas na siya, sinasabi niya sa mga Israelita ang lahat ng sinabi ng Panginoon sa kanya. At nakikita ng mga Israelita ang nakakasilaw niyang mukha. At tatalukbungan na naman ni Moises ang mukha niya hanggang sa bumalik siya sa tolda para makipag-usap sa Panginoon. Ang tuntunin sa araw ng pamamahinga. 35th kabanata. Tinipon ni Moises ang buong mamamayan ng Israel at sinabi sa kanila, ito ang iniutos ng Panginoon na gawin ninyo. Sa loob ng 6 na araw, gawin ninyo ang mga gawain ninyo. Pero sa 7th araw ay magpahinga kayo. Dahil banal ang araw na ito at para ito sa Panginoon. Ang sino mang magtrabaho sa araw na ito ay papatayin. Kaya huwag na huwag kayong magtatrabaho, kahit na magsindi ng apoy sa bahay ninyo para magluto sa araw na iyon. Ang mga handog para sa toldang sambahan. Sinabi ni Moises sa buong mamamayan ng Israel, ito ang iniutos ng Panginoon na gawin ninyo. Maghandog kayo sa Panginoon mula sa mga ari-arian ninyo. Maghandog ng maluwag sa inyong puso ng mga ginto, pilak, tanso, lanang kulay asul, ube at pula, pinong telang linen, telang gawa sa balahibo ng kambing, balat ng lalaking tupa na kinulayan ng pula, magandang klase ng balat, kahoy na akasya, langis ng olibo para sa ilaw, mga sangkap sa langis na pamahid at pabango sa insenso, batong onyx at iba pang mamahaling bato na ilalagay sa espesyal na damit ng punong pari at sa bulsa sa dibdib nito. Mga kagamitan para sa toldang sambahan. Lumapit ang lahat ng may kakayahang magtrabaho sa inyo
at tumulong sa paggawa ng lahat ng bagay na iniutos ng Panginoon na gawin ninyo, ang toldang sambahan at ang mga talukbong nito, mga kawit, mga tablang balangkas, mga biga, mga haligi at mga pundasyon, ang kahon ng kasunduan at ang mga tukod na pambuhat, takip at kurtina, ang mesa at ang mga tukod na pambuhat at ang lahat ng kagamitan nito, at ang tinapay na inihahandog sa presensya ng Diyos, ang lalagyan ng ilaw at mga kagamitan nito, ang mga ilaw at ang langis para sa ilawan, ang altar na pagsusunugan ng insenso, at ang mga tukod na pambuhat nito, ang langis na pamahid, ang mabangong insenso, ang kurtina ng pintuan ng tolda, ang altar na pinagsusunugan ng mga handog na sinusunog, at ang parilyang tanso, mga tukod na pambuhat, at ang lahat ng kagamitan nito, ang tansong planggana at ang patungan nito, ang mga kurtina sa palibot ng bakuran ng tolda at ang mga haligi at pundasyon nito, ang kurtina sa pintuan ng bakuran, ang mga tulos at mga lubid ng tolda at ang mga kurtina sa palibot nito, at ang banal na mga damit ni Aaron na pari at mga anak niyang lalaki na isusuot nila kapag naglilingkod na sila sa banal na lugar. Pagkatapos, umalis ang buong mamamayan ng Israel sa harapan ni Moises. Ang lahat ng gustong maghandog sa Panginoon ay nagdala ng mga materyales na gagamitin sa paggawa ng toldang tipanan at ang lahat ng kagamitan nito at mga materyales para sa mga damit ng mga pari. Ang lahat ng gustong maghandog, lalaki man o babae, ay nagdala ng mamahaling mga alahas, mga hikaw, mga kwintas, mga pulseras at iba't ibang klase ng gintong alahas. Dinala nila ang mga ginto nila bilang handog sa Panginoon. May mga naghandog din ng lanang kulay asul, ube at pula, pinong telang linen, tela na gawa sa balahibo ng kambing, balat ng lalaking tupa na kinulayan ng pula, at magandang klase ng balat. Nagdala ang iba ng pilak o kaya naman ay tanso, at mga kahoy na akasya bilang handog sa Panginoon. Nagdala naman ang mga lanang kulay asul, ube at pula, at pinong telang linen ang mga babaeng may kakayahang gumawa ng tela. At ang mga babae namang marunong gumawa ng tela mula sa balahibo ng kambing ay kusang loob na ginawa nito. Nagdala ang mga pinuno ng mga batong onyx at iba pang mamahaling bato para ilagay sa espesyal na damit ng punong pari at sa bulsa sa dibdib nito. Nagdala rin sila ng mga sangkap at langis ng olibo para sa ilaw, para sa langis na pamahid at pabango sa insenso. Kaya ang lahat ng mga Israelita, lalaki man o babae na gustong tumulong sa lahat ng gawain na iniutos ng Panginoon sa pamamagitan ni Moises, ay kusang loob na nagdala ng mga handog sa Panginoon. Ang mga manggagawa ng toldang sambahan. Sinabi ni Moises sa mga Israelita, pinili ng Panginoon si Bezalel, na anak ni Uri at apo ni Hur, na mula sa lahi ni Huda. Pinuspos siya ng Espiritu ng Diyos at binigyan ng kaalaman at kakayahan sa anumang gawain, sa paggawa ng magagandang bagay na ginto, pilak at tanso, sa paghuhugis ng mamahaling bato at paglililok ng kahoy at lahat ng klase na gawang kamay. Binigyan din siya ng Diyos at si Oholiab na anak ni Ahisamak na mula sa lahi ni Dan ng kakayahang magturo sa iba ng mga nalalaman nila. Binigyan sila ng Panginoon ng kakayahang gumawa ng lahat ng klase ng gawain, ang pagdidisenyo, ang paggawa ng tela, ang pagbuburda ng pinong telang linen, at ng lanang kulay asul, ube at pula. Kaya nilang gawin ang kahit anong klase ng gawain, at napakahusay nilang gumawa. Ika-36 na kabanata. Sina Bezalel, Oholiab at ang iba pang binigyan ng Panginoon ng kaalaman at kakayahan sa iba't ibang gawain ang siyang gagawa ng tolda, ayon sa utos ng Panginoon. Kaya ipinatawag ni Moises sina Bezalel, Oholiab at ang iba pang binigyan ng Panginoon ng kaalaman at kakayahan sa iba't ibang gawain na desididong tumulong sa pagtatrabaho. Ibinigay ni Moises sa kanila ang lahat ng inihandog ng mga Israelita para sa pagpapatayo ng tolda. At patuloy pa rin ang kusang loob na pagdadala ng mga tao
ng mga handog nila tuwing umaga. Kaya pumunta kay Moises ang mga nagtatrabaho sa tolda at nagsabi, "Sobra na sa kinakailangan ang dinadala ng mga tao para sa gawaing iniutos ng Panginoon na gawin." Kaya ipinadala ni Moises ang utos na ito sa buong kampo. "Huwag na kayong maghahandog para sa pagpapatayo ng toldang sambahan." Kaya tumigil na ang mga tao sa pagdadala ng mga handog nila, dahil sobra-sobra na ang ibinigay nila para sa lahat ng gawain sa tolda. Ang pagpapatayo ng toldang sambahan. Ang lahat ng mahuhusay magtrabaho ang gagawa ng toldang sambahan. Ang mga gagamitin sa paggawa nito ay 10 piraso ng pinong telang linen na may lanang kulay asul, ube at pula, at paburdahan ito ng kerubin sa mahuhusay na mambuburda. Ang bawat tela ay may haba na 42 talampakan at may lapad na 6 talampakan. Pagtatahi-tahiin nila ito ng tigli-5. Gumawa sila ng parang singsing na telang asul at inihanay sa bawat gilid ng pinagdugtong na mga tela. Tigli-5 ang ikinabit sa bawat dulo at magkaharap ito. Gumawa rin sila ng 50 kawit na ginto para mapagsama ang mga parang singsing ng gilid ng pinagdugtong na mga tela. Sa pamamagitan nito, magagawa ang toldang sambahan. Kaya gumawa sila ng talukbong ng tolda. 11 pirasong tela na gawa sa balahibo ng kambing ang gagamitin sa paggawa nito. May haba na 45 talampakan ang bawat tela at may 6 talampakan ang lapad. Pinagdugtong-dugtong nila ang 5 tela at ganoon din ang ginawa nila sa natirang 6. Nilagyan nila ng 50 parang singsing ang bawat gilid ng pinagdugtong na mga tela at ikinabit nila ang 50 tansong kawit. Ang ibabaw ng talukbong nito ay papatungan ng balat ng lalaking tupa na kinulayan ng pula at papatungan din ng magandang klase ng balat. Pagkatapos, gumawa sila ng balangkas ng tolda. Ang ginamit nila ay tabla ng akasya. Ang haba ng bawat tabla ay 15 talampakan at 2 talampakan ang lapad. Ang bawat tabla ay nilagyan ng 2 mitsa para maidugtong ito sa 1 pang tabla. Ganito ang ginawa nila sa bawat tabla. Ang 20 sa tablang ito ay ginamit nila na pangbalangkas sa timog na bahagi ng tolda. Ang mga tabla ay isinuksok nila sa 40 pundasyong pila, 2 pundasyon sa bawat tabla. Ang hilagang bahagi ng tolda ay ginamitan din ng 20 tabla at isinuksok din sa 40 pundasyong pila, 2 pundasyon bawat tabla. Ang kanlurang bahagi ng tolda ay ginamitan nila ng 6 na tabla at 2 tabla sa mga gilid nito. Ang mga tabla sa sulok ay naikabit ng maayos mula sa ilalim hanggang sa itaas sa pamamagitan ng 1 argolya. Ganito rin ang ginawa nila sa 2 tabla sa mga sulok. Kaya may 8 tabla sa bahaging ito ng tolda at nakasuksok ito sa 16 na pundasyong pilak, 2 pundasyon sa bawat tabla. Gumawa rin sila ng mga akasyang biga, 5 para sa bahaging hilaga ng tolda, 5 rin sa bahaging timog, at 5 pa rin sa bahaging kanluran sa likod ng tolda. Ang biga sa gitna ng balangkas ay inilagay nila mula sa dulo ng tolda papunta sa kabilang dulo nito. Binalutan nila ng ginto ang mga tabla at nilagyan ng argolyang ginto na siyang humahawak sa mga tabla. Binalutan din nila ng ginto ang mga biga. Gumawa rin sila ng kurtina na mula sa pinong telang linen na binurdahan gamit ang lanang kulay asul, ube at pula, at maayos na nabuburdahan ng larawan ng kerubin. Gumawa rin sila ng 4 na haligi ng akasya na may mga kawit na ginto at ikinabit nila roon ang kurtina. Ang 4 na haligi ay nakasuksok sa 4 na pundasyong pilak. Gumawa sila ng 1 pang kurtina para sa pintuan ng toldang sambahan. Pinong telang linen rin ito na binurdahan gamit ang lanang kulay asul, ube at pula. At napakaganda ng pagkakaburda nito. Gumawa rin sila ng 5 haligi na may mga kawit at ikinabit nila rito ang kurtina. Ang mga haliging ito ay nababalutan ng ginto, pati na ang mga ulo at baras nito. At nakasuksok ito sa 5 pundasyong tanso. Ang paggawa ng kahon ng kasunduan. 37th kabanata.
Ginawa nila Bezalel ang kahon ng kasunduan. Kahoy ng akasya ang ginamit nila. May 45 pulgada ang haba ng kahon. 27 pulgada ang lapad at taas nito. Binalutan ito ng purong ginto sa loob at labas. At nilagyan ng hinulmang ginto ang mga palibot nito. Ginawaan din nila ito ng 4 na argolyang ginto at ikinabit sa 4 na paa nito. Gumawa sila ng 2 kod na akasya na binalutan ng ginto. Ikinabit nila ang mga argolya sa bawat gilid ng kahon para mabuhat ang kahon sa pamamagitan ng mga 2 kod. Ginawaan din nila ang kahon ng takip na purong ginto. May 45 pulgada ang haba at 27 pulgada ang lapad. Gumawa rin sila ng 2 gintong kerubin at inilagay sa bawat dulo ng takip ng kahon. Nakalukob ang mga pakpak ng mga kerubin sa ibabaw ng takip para maliliman nila ito. Magkaharap ang 2 kerubin at nakatingin sa takip. Ang paggawa ng mesa na nilalagyan ng tinapay. Gumawa rin sila ng mesang akasya na 36 pulgada ang haba, 18 pulgada ang lapad, at 27 pulgada ang taas. Binalutan ito ng purong ginto at nilagyan ng hinulmang ginto ang palibot nito. Nilagyan din nila ng sinepa ang bawat gilid. Mga 4 na pulgada ang lapad at nilagyan din nila ng hinulmang ginto ang sinepa. Pagkatapos gumawa sila ng 4 na argolyang ginto at ikinabit ito sa paa ng mesa malapit sa sinepa. Dito nila isinuksok ang mga 2 kod na pambuhat sa mesa. Gawa sa akasya ang mga 2 kod na ito at nababalot ng ginto. Gumawa rin sila ng mga kagamitang purong ginto para sa mesa, pinggan, tasa, mangkok at banga na gagamitin para sa mga handog na inumin. Ang paggawa ng lalagyan ng ilaw. Gumawa rin sila ng lalagyan ng ilaw na purong ginto ang paa, katawan at palamuting hugis bulaklak na ang iba'y buko pa lang at ang iba naman ay nakabuka na. Ang palamuti ay kasama ng ginawa ng gawin ang katawan ng lalagyan ng ilaw. Ang lalagyan ng ilaw ay may 6 na sanga, tigtatatlo sa bawat gilid. Ang bawat sanga ay may 3 palamuting hugis bulaklak ng almendro, na ang iba ay buko pa at ang iba naman ay nakabuka na. Ang katawan ng lalagyan ng ilaw ay may 4 na palamuting hugis bulaklak ng almendro, na ang iba ay buko pa at ang iba naman ay nakabuka na. May 1 hugis bulaklak sa ilalim ng bawat pares ng sanga. Ang mga palamuti at ang mga sanga ay kasama ng ginawa ng gawin ang katawan ng lalagyan ng ilaw. Gumawa rin sila ng 7 ilaw, mga panggupit ng mitsa nito, at mga pansahod sa upos ng mitsa ng ilaw. Purong ginto ang lahat ng ito. Ang nagamit sa paggawa ng lalagyan ng ilaw at ng lahat ng kagamitan nito ay 35 kilong purong ginto. Ang paggawa ng altar na pagsusunugan ng insenso. Gumawa rin sila ng altar na akasya na pagsusunugan ng insenso. Kwadrado ito, 18 pulgada ang haba, 18 pulgada ang lapad, at mga 3 talampakan ang taas. May parang sungay ito sa mga sulok na kasama ng ginawa ng gawin ang altar. Nilagyan nila ng purong ginto ang ibabaw nito, ang 4 na gilid, at ang parang sungay sa mga sulok at hinulmang ginto sa palibot. Nilagyan nila ng 2 argolyang ginto ang ilalim ng hinulmang ginto sa magkabilang gilid ng altar para pagsuksukan ng mga 2 kod na pambuhat dito. Ang 2 kod ay gawa sa kahoy ng akasya at binalutan ng ginto. Gumawa rin sila ng banal na langis na pamahin at purong insenso na napakabango. Ang paggawa ng altar na pagsusunugan ng mga handog. 38 kabanata. Gumawa rin sila ng kwadradong altar na pagsusunugan ng handog na sinusunog. 7 kalahating talampakan ang haba nito. 7 kalahating talampakan din ang lapad. At 4 kalahating talampakan ang taas. Nilagyan nila ito ng parang mga sungay sa 4 na sulok na kasama ng ginawa ng gawin ang altar. Binalutan nila ng tanso ang altar. Ang lahat ng kagamitan ng altar ay gawa rin sa tanso. Ang mga lalagyan ng abo, pala, mangkok, malalaking tinidor para sa karne, at mga lalagyan ng baga.
Gumawa rin sila ng parilyang tanso para sa altar at inilagay nila sa ilalim ng altar sa patungan nito sa gitna ng altar. Gumawa rin sila ng apat na argolyang tanso at ikinabit ito sa apat na sulok ng parilyang tanso. Ang mga argolyang ito ang pagsusuksukan ng mga tukod na pambuhat sa altar. Ang mga tukod ay gawa sa kahoy ng akasya at binalutan ng tanso. Isinuksok nila ang mga tukod sa argolya sa bawat gilid ng altar para mabuhat ito. Tabla ang ginawa nilang altar at bakante ang loob. Ang paggawa ng plangganang hugasan. Pagkatapos, gumawa sila ng tansong planggana. Ang patungan nito ay tanso rin. Ang mga tansong ginamit dito ay galing sa tanso na salamin ng mga babaeng naglilingkod sa pintuan ng toldang tipanan. Ang paggawa sa bakuran ng toldang tipanan. Nilagyan nila ng bakuran ang toldang tipanan at pinalibutan nila ito ng mga kurtina na pinong telang linen. Ang haba ng kurtina sa bandang timog ay 150 talampakan. Ikinabit nila ang kurtina sa 20 haliging tanso na nakasuksok din sa 20 pundasyong tanso. Ang kinabitan ng kurtina ay ang mga kawit na pilak na nakakabit sa mga baras na pilak sa mga haligi. Ang kurtina sa bandang hilaga ay 150 talampakan din ang haba at nakakabit ito sa 20 haliging tanso na nakasuksok sa 20 pundasyong tanso. Ang pinagkakabitan ng kurtina ay ang mga kawit na pilak na nakakabit sa mga baras na pilak sa mga haligi. Ang kurtina sa bandang kanluran ay 75 talampakan ang haba at nakakabit ito sa 10 haligi na nakasuksok naman sa 10 pundasyon. Ang pinagkakabitan ng kurtina ay ang mga kawit na pilak na nakakabit sa mga baras na pilak sa mga haligi. Ang kurtina sa bandang silangan ay 75 talampakan ang haba. Ang pintuan ng bakuran ay nasa silangan at may mga kurtina ito sa gilid. Ang kurtina sa kanan ay 22 at kalahating talampakan ang haba at nakakabit ito sa 3 haligi na nakasuksok sa 3 pundasyon. Ang kurtina sa kaliwa ay 22 at kalahating talampakan ang haba at nakakabit ito sa 3 haligi na nakasuksok sa 3 pundasyon. Ang lahat ng kurtina sa palibot ng bakuran ay gawa sa pinong telang linen. Tanso ang pundasyon ng mga haligi at pilak naman ang mga kawit at mga baras nito. Ang mga ulo ng haligi ay nababalutan ng pilak. Ang lahat ng haligi sa palibot ng bakuran ay may baras na pilak. Ang kurtina ng pintuan ng bakuran ay gawa sa pinong telang linen na binordahan gamit ang lanang kulay asul, ube at pula. At napakaganda ng pagkakaburda nito. Ang haba nito ay 30 talampakan at 7 kalahating talampakan ang taas, katulad ng taas ng mga kurtina na nakapalibot sa bakuran. Ang kurtinang ito ay nakakabit sa 4 na haligi na nakasuksok naman sa 4 na pundasyon. Nababalutan ng pilak ang mga kawit at mga baras ng mga haligi at ang mga ulo nito. Purong tanso ang lahat ng tulos ng tolda at ng bakuran sa palibot nito. Ang mga materyales na ginamit sa pagpapatayo ng tolda. Ito ang mga materyales na ginamit sa pagpapatayo ng toldang sambahan, kung saan nakalagay ang malalapad na batong sinulatan ng mga utos ng Diyos. Inilista ng mga Levita ang mga materyales na ito, ayon sa utos ni Moises. Ang gawaing ito ay pinamahalaan ni Itamar, na anak ni Aaron na pari. Ang namamahala sa pagpapatayo ng tolda ay si Bezalel na anak ni Uri at apo ni Hur na mula sa lahi ni Huda. Ginawa niya ang lahat ng iniutos ng Panginoon kay Moises. Katulong niya si Oholiab na anak ni Ahisamak na mula sa lahi ni Dan. Magaling siyang magtrabaho, magdisenyo at magburda ng pinong telang linen at ng lanang kulay asul, ube at pula. Ang kabuuang timbang ng gintong inihandog para gamitin sa paggawa ng tolda ay 1,000 kilo ayon sa timbangang ginagamit ng mga pari. Ang kabuuang timbang ng pilak na naipon ay 3,520 kilo ayon sa bigat ng pilak sa timbangang ginagamit ng mga pari. Nanggaling ito sa mga taong nailista sa census. Nagbigay ang bawat isa sa kanila ng 6 na gramo ng pilak
ayon sa bigat ng pilak sa timbangang ginagamit ng mga pari. May 603,550 tao na may edad na 20 pataas ang nailista sa census. Ang 3,500 kilo ng pilak ay ginamit sa paggawa ng 100 pundasyon ng tolda at ng mga kortina. 35 kilo bawat pundasyon. Ang natirang 20 kilong pilak ay ginawang kawit at baras ng mga haligi at ibinalot sa ulo ng mga haligi. Ang bigat ng tansong inihandog sa Panginoon ay mga 2,500 kilo. Ginamit ito sa paggawa ng mga pundasyon ng mga haligi sa pintuan ng toldang tipanan. Ang iba rito ay ginamit sa paggawa ng altar na tanso, ng parilya nito, at ng lahat ng kagamitan ng altar. Ginamit din ang mga tanso sa paggawa ng mga pundasyon ng mga haligi sa palibot ng bakuran at ng pintuan nito, at sa paggawa ng lahat ng tulos ng tolda at ng mga kurtina sa palibot nito. Ang mga damit ng mga pari. 39 na kabanata. Tumahirin sina Bezalel ng mga banal na damit para sa mga pari, ayon sa iniutos ng Panginoon kay Moises. Ang telang ginamit nila ay lanang kulay asul, ube at pula. Ito rin ang telang ginamit nila sa pagtahi ng damit ni Aaron. Ang espesyal na damit ng mga pari. Nagtahi rin sila ng espesyal na damit ng mga pari. Ang telang ginamit nila ay pinong linen na binurdahan, gamit ang lanang kulay asul, ube at pula. Gumawa sila ng sinulid na ginto sa pamamagitan ng pagpitpit sa ginto at paghahati-hati rito ng manipis. Pagkatapos, ibinurda nila ito sa pinong telang linen, kasama ng lanang kulay asul, ube at pula. Napakaganda ng pagkakaburda nito. May 2 parte ang damit na ito, sa likod at sa harap, at pinagdudugtong ito ng 2 tirante sa may balikat. Ang sinturon nito ay gawa sa pinong telang linen na binurdahan ng gintong sinulid at lanang kulay asul, ube at pula. Ginawa nila itong lahat ayon sa iniutos ng Panginoon kay Moises. Ikinabit nila ang mga batong onyx sa balangkas na ginto. Inukitan nila ito ng pangalan ng mga anak ni Jacob, gaya ng pagkakaukit sa pantatak. Ikinabit nila ito sa mga tirante ng espesyal na damit bilang mga alaalang bato para sa lahi ng Israel. Ginawa nila itong lahat ayon sa iniutos ng Panginoon kay Moises. Ang bulsa na nasa dibdib. Gumawa rin sila ng bulsa na nasa dibdib at napakaganda ng pagkakagawa nito. Ang tela nito ay katulad din ng tela ng espesyal na damit, pinong telang linen na binurdahan gamit ang gintong sinulid, lanang kulay asul, ube at pula. Ang bulsa na nasa dibdib ay nakatupi ng doble at parisukat. 9 pulgada ang haba at 9 pulgada rin ang lapad. Inilagay nila rito ang 4 hanay ng mamahaling mga bato. Sa unang hanay nakalagay ang ruby, topaz at beryl. Sa 2 hanay, esmeralda, safiro at turquoise. Sa 3 hanay, jacinto, agata at ametista. At sa 4 hanay, krisolito, onyx at jasper. Inilagay nila ito sa balangkas na ginto. Ang bawat bato ay may pangalan ng isa sa mga anak ni Jacob bilang kinatawan sa 12 lahi ng Israel. Ang pagkakaukit ng pangalan ay gaya ng pagkakaukit sa pantatak. Nilagyan nila ng malakwintas na tali na purong ginto ang bulsa na nasa dibdib. Gumawa rin sila ng 2 balangkas na ginto at 2 parang singsing na ginto sa ibabaw ng mga sulok ng bulsa sa dibdib. Isinuot nila ang 2 malakwintas na taling ginto sa 2 parang singsing sa bulsa na nasa dibdib. At ang 2 dulo naman ng malakwintas na tali ay isinuot sa 2 balangkas na ginto na nakakabit sa tirante ng espesyal na damit. Gumawa rin sila ng 2 pang parang mga singsing na ginto at isinuot ito sa ilalim ng mga gilid ng bulsa na nasa dibdib na nakapatong sa espesyal na damit. Gumawa pa rin sila ng 2 pang parang singsing na ginto at ikinabit nila ito sa espesyal na damit sa may bandang sinturon. Pagkatapos, tinahi nila ng asul na panali ang ilalim ng mga parang singsing sa bulsa sa dibdib at ang mga parang singsing sa espesyal na damit.
Sa pamamagitan nito, mapapagdugtong ng maayos ang mga parang singsing sa bulsa sa dibdib at sa espesyal na damit sa itaas ng sinturon. Ginawa nila itong lahat ayon sa iniutos ng Panginoon kay Moises. Ang iba pang damit ng mga pari. Tumahirin sila ng damit panlabas ng mga pari. Ang mga ito ay napapatungan ng espesyal na damit. Ang telang ginamit nila sa pagtahi ng damit panlabas ay lana na purong asul. Ang mga damit na ito ay may butas sa gitna para sa ulo at may parang kwelyo para hindi ito mapunit. Nilagyan nila ang palibot ng laylayan ng damit ng mga palamuting korteng prutas na pomegranata na gawa sa pinong telang linen na binurdahan gamit ang lanang kulay asul, ube at pula. Nilagyan nila ng mga gintong kampanilya ang laylayan ng damit sa pagitan ng palamuting hugis pomegranata. Ang damit na ito ang isusuot ni Aaron kapag naglilingkod na siya sa Panginoon. Ginawa nila itong lahat ayon sa iniutos ng Panginoon kay Moises. Gumawa rin sila ng panloob na mga damit para kay Aaron at sa mga anak niyang lalaki. Pinong linen ang tela na kanilang ginamit. Ganito rin ang tela na ginamit nila sa paggawa ng mga turban, mga panali sa ulo at panloob na mga damit. Ang mga sinturon ay gawa rin sa pinong telang linen na binordahan gamit ang lanang kulay asul, ube at pula. At napakaganda ng pagkakaburda nito. Ginawa nila itong lahat ayon sa iniutos ng Panginoon kay Moises. Gumawa sila ng parang medalya na purong ginto at inukit nila ang mga salitang ito. Ibinukod para sa Panginoon, katulad ng pagkakaukit sa pantatak. Itinali nila ito sa harap ng turban sa pamamagitan ng asul na panali. Ginawa nila itong lahat ayon sa iniutos ng Panginoon kay Moises. Ang pagsusuri ni Moises sa natapos na gawain. Natapos ang lahat ng gawain sa toldang sambahan na tinatawag ding toldang tipanan. Ginawa ng mga Israelita ang lahat ng iniutos ng Panginoon kay Moises. Ipinakita nila kay Moises ang toldang sambahan at ang lahat ng kagamitan nito. Ang mga kawit, balangkas, biga, haligi, pundasyon, ang pantaklob na gawa sa balat ng lalaking tupa na kinulayan ng pula, ang pantaklob na gawa sa magandang klase ng balat, ang mga kurtina, ang kahon ng kasunduan, ang takip nito at pambuhat, ang mesa at ang lahat ng kagamitan nito, ang tinapay na inihahandog sa presensya ng Diyos, ang lalagyan ng ilaw na purong ginto, at ang mga ilaw at kagamitan nito, ang langis para sa ilaw, ang altar na ginto, ang langis na pamahid, ang mabangong insenso, ang kurtina sa pintuan ng tolda, ang altar na tanso at ang parilyang tanso, ang pambuhat at ang lahat ng kagamitan nito, ang planggana at ang patungan nito, ang mga kurtina sa palibot ng bakuran at ang mga haligi at pundasyon nito, ang kurtina sa pintuan ng bakuran, ang mga panali at mga tulos para sa kurtina ng bakuran, ang lahat ng kagamitan sa toldang sambahan na tinatawag ding toldang tipanan, at ang banal na mga damit na isusuot ni Aaron at ng mga anak niya kapag naglilingkod na sila bilang mga pari sa tolda. Ginawa ng mga Israelita ang lahat ng gawain ayon sa iniutos ng Panginoon kay Moises. Tiningnan ni Moises ang trabaho nila, at nakita niya na ginawa nilang lahat iyon ayon sa iniutos ng Panginoon. Kaya binasbasan sila ni Moises. Ang pagtatayo ng toldang sambahan. Ika-40 kabanata. Sinabi ng Panginoon kay Moises, "Itayo mo ang toldang sambahan na tinatawag ding toldang tipanan sa unang araw ng unang buwan. Ilagay mo sa loob ang kahon ng kasunduan at tabingan mo ito ng kurtina. Ipasok mo ang mesa sa tolda at ayusin mo ang mga kagamitan nito. Ipasok mo rin ang mga lalagyan ng ilaw at ilagay ang mga ilaw nito. Ilagay mo ang mga gintong altar na pagsusunugan ng insenso sa harap ng kahon ng kasunduan. At ikabit ang kurtina sa pintuan ng tolda. Ilagay mo ang altar na pagsusunugan ng mga handog sa harapan ng pintuan ng toldang sambahan na tinatawag ding toldang tipanan. Ang planggana ay ilagay sa pagitan ng tolda at ng altar.
at lagyan ito ng tubig. Ilagay ang mga kurtina sa bakuran ng tolda, pati ang kurtina sa pintuan ng bakuran. Pagkatapos kunin mo ang langis at wisikan ang tolda at ang lahat ng kagamitan nito bilang pagtatalaga nito sa akin at magiging banal ito. Wisikan mo rin ang altar na pagsusunugan ng mga handog at ang lahat ng kagamitan nito bilang pagtatalaga nito sa akin at magiging pinakabanal ito. Wisikan mo rin ang planggana at ang patungan nito bilang pagtatalaga nito sa akin. Dalhin mo si Aaron at ang mga anak niyang lalaki sa pintuan ng toldang tipanan at paliguin mo sila roon. Ipasuot mo kay Aaron ang banal na mga damit at italaga siya sa akin sa pamamagitan ng pagpapahid sa kanya ng langis para makapaglingkod siya sa akin bilang pari. Dalhin mo rin ang mga anak niya at ipasuot ang damit panloob nila. Pahiran mo rin sila ng langis gaya ng ginawa mo sa kanilang ama, para makapaglingkod din sila sa akin bilang mga pari sa lahat ng susunod pang mga henerasyon. Ginawa ni Moises ang lahat ng iniutos sa kaniya ng Panginoon, kaya itinayo ang toldang sambahan noong unang araw ng unang buwan. Ikalawang taon iyon ng paglabas nila ng Ehipto. Ganito itinayo ni Moises ang tolda. Inilagay niya ang mga pundasyon, balangkas, biga at haligi. Inilatag niya ang tolda at pinatungan niya ng pantaklob. Ginawa niyang lahat ito ayon sa iniutos sa kaniya ng Panginoon. Pagkatapos, ipinasok niya sa kahon ang malalapad na batong sinulatan ng mga utos ng Diyos at isinuksok niya sa argolya ng kahon ang mga tukod na pambuhat at tinakpan ito. Ipinasok niya ang kahon sa loob ng toldang sambahan at isinabit ang kurtina para matakpan ang kahon ng kasunduan ayon sa iniutos ng Panginoon. Inilagay niya ang mesa sa loob ng tolda sa bandang hilaga, sa labas ng kurtina. At inilagay niya sa mesa ang tinapay na inihahandog sa presensya ng Panginoon. Ginawa niyang lahat ito ayon sa iniutos ng Panginoon. Inilagay din niya ang lalagyan ng ilaw sa loob ng tolda sa harapan ng mesa sa bandang timog. At inilagay niya ang mga ilaw nito sa presensya ng Panginoon. Ginawa niyang lahat ito ayon sa iniutos sa kanya ng Panginoon. Inilagay din niya ang gintong altar sa loob ng tolda sa harapan ng kurtina at nagsunog siya ng mabangong insenso sa altar. Ginawa niyang lahat ito ayon sa iniutos ng Panginoon. Ikinabit din niya ang kurtina sa pintuan ng tolda at inilagay niya malapit sa pintuan ang altar na pinagsusunugan ng mga handog. Pagkatapos nag-alay siya sa altar na ito ng mga handog na sinusunog at mga handog bilang pagpaparangal sa Panginoon. Ginawa niyang lahat ito ayon sa iniutos sa kanya ng Panginoon. Inilagay din niya ang planggana sa pagitan ng tolda at ng altar. Nilagyan niya ito ng tubig para paghugasan. At naghugas sina Moises, Aaron at ang mga anak niyang lalaki ng mga kamay at paa nila. Maghuhugas sila kapag pumapasok sa tolda o kapag lalapit sila sa altar. Ginawa nilang lahat ito ayon sa iniutos ng Panginoon kay Moises. Pagkatapos, inilagay ni Moises ang mga kurtina ng bakuran na nakapaligid sa tolda at altar, pati ang kurtina sa pintuan ng bakuran. At natapos ni Moises ang lahat ng gawain niya. Ang makapangyarihang presensya ng Panginoon. Pagkatapos ng lahat ng ito, binalot ang toldang tipanan ng makapangyarihang presensya ng Panginoon na nasa anyo ng isang ulap. Hindi makapasok si Moises sa tolda dahil nababalot ito ng makapangyarihang presensya ng Panginoon na nasa anyong ulap. Kapag pumaitaas ang ulap mula sa tolda at umalis, umaalis din ang mga Israelita sa pinagkakampuhan nila. Pero kung hindi, hindi rin sila umaalis. Ang ulap na sumisimbolo sa presensya ng Panginoon ay nasa itaas ng tolda kapag araw at nag-aapoy naman ito kapag gabi para makita ng lahat ng Israelita habang naglalakbay sila.